dahil sa isang hindi inaasahang pangyari na pinitang ibenta niya ang kanyang sarili sa isang matandang gurang, kapalit na malaking halaga ng pera pampaopera sa kapatid niyang may sakit. Wala siya ibang pwedeng pagpilian. Ito na lang ang tayong naiisip niya para mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid na kailangang operahan. Isang matandang lalaki na nalas sa pagbili sa kanya para sa isang gabi. Nanginig man sa takot si Amor, pero wala siya magawa. Kailangan niyang lunakin ang prinsipyo niya dahil hindi naman itong maliligtas ang kapatid niya. Isang malakas na lalaki na may kamangging mga mata ang sumugod sa silid. Hindi makita ni Amor ang mukha nito. Hinubad nitong manipis na damit ni Amor and tortured her virginity na parang demonyo. Samantala, papasok na sanang matanda sa silid ngunit hinarang siya ng dalawang lalaki nagbabantay sa kwarto. Magagalit na sanang matanda dahil sa ginagawa ng dalawang lalaki nang bigla nilang sabihin kung sinong nasa loob. Nang marinig ng matanda kung sino iyon, agad siyang umalis. Paano kung ay naakala mong isang matanda ang ama ng iyong anak ay hindi pala at ang tunay niyang ama ay ang pinakamayaman sa bansa? What will Amor do? Paano niya lalapitan ang ama ng kanyang anak lalo na't ito ang boss niya sa kasalukuyan? Nilalaro ni Amor ang mga daliri niya habang inaayusan siya ng isang babae. Muli niyang ibinaba ang maiksi niyang palda. Muli, lumandas sa mga luha sa kanyang pisngi. Wala na siyang ibang maisip na paraan pa. Ito na lang naiisip niyang gawin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at tipid na umiti. Ano bang itsura yan, Amor? Nasa lamayan ka ba? Para kang binagsak ng langit at tupa. Kung gusto mong kumita ng malaking ngayong gabi, dapat galingan mo. Gandahan mo ang ngiti. Ngiti! Anas sa kanya ni Maxine, ang babaeng nakilala lang niya. Siya ang nangungunang recruiter ng mga kababayan handang ibenta ang katawan, auction, kung saan pataasan ang bayad para maangkin sila ng isang gabi. Ngumiti si Amor kay Maxine. Ganyan dapat. Napakaganda mo kahit sigurado ako. Tiba-tiba na naman tayo syempre, lalo ka na. Basta tandaan mo, ngumiti ka lang. Magpa-sexy ka. Akiti mo sila sa parang naiisip mo. Magpa-cute ka. Seduce them hanggang sa tumas ng tumas ang auction sa'yo. Dahil kung meron mo mag-uwi sa atin malaking pera, ikaw yon. Commission lang ang kukunin ko, kaya galingan mo, ha? Natutuwa pang sa ni Maxine. Tumango na lang si Amor at muling napabuntong hininga nang iwan sa ni Maxine para puntahan ang iba pa niyang kasamahang babae. Tilingnan ni Amor ang mga babaeng nandito rin. Halos lahat sila nahanda na, pero siya, abot hanggang langit ng kaba sa dibdib niya. Kailanman di niya naisip na gawin ang ganitong bagay, pero sabi nga nila, hindi mo maiiwasang hindi kumapit sa talim kapag ikaw na ang nagigipit. Tumango na lang si Amor sa sarili niya. We need to do it, Amor. Kaya mo to. Pagpapalakas niya sa sarili niya. Okay na yung ayos mo. Maganda ka naman na kasi. Mas okay yung natural beauty dahil doon ang mas nahaakit ang mga customers. Pero sigurado ka na ba talaga sa gagawin mong to? You're so beautiful, Amor. Sa gagawin mo, sisirain mong buhay mo. Bakas ang pag-aalala at panghinayang sa boses ng babae. Pero nganitian lang siya ni Amor. I really need it. Saka ito na rin naman ang una tuloy kong gagawin to eh. Sagot niya. Naikinatango ng babae sa kanya. Well, I hope too that this will be the last that I will see you here. Ngumiti na lang sa kanya si Amor. Mas dalong ginapang ng kaba si Amor na magsalita na si Maxine. Okay girls, ready. Dahil mag-uumpisa ng auction. Galingan nyo dahil depende sa galing ninyong maakit ang iuwi ninyong pera. Saad niya sa kanilang lahat. Napalunok si Amor pero wala na itong atrasan dahil nandito na siya. Ito na lang din ang paraan para makakuha siya ng malaking pera na kakailanganin niya. Tumayo na siya. Sumunod na siya sa mga kasamahan niya. Naiyoko niyang ulo niya at pinaglalaroan niya ang mga daliri niya sa sobrang kaba. Aramdam niya na rin ang malamig na pawis sa mga palad niya. Isa-isa silang umakyat sa stage at tumambad sa kanya ang maraming karalakihan. Mas lalo siyang napalunok at kinabahan ng halos lahat sila rito may mga edad na. Kung meron mga binata, konti lang. Okay, unahin na natin si Miss Minerva. Saad ka agad ng MC at pinapunta na sa harapan yung Minerva. Pinapanood lang ni Amor ang mga kasamahan niya, lalo pa ang unang tinawag. Matamis ng umiti si Minerva, inumpisang magpa-sexy sa harap nilang lahat. Sa nakikita pa lang niya, hindi niya alam kung kaya niya ba yon. 50,000 for that lady. Napalunok si Amor. Kung maliit lang kikitaan niya ngayong gabi, imposibleng mapa-opera niya kaagad ang kapatid niya. Dahil kung hindi siya makakapag-uwi ng malaking halaga ngayon, maaaring babalik na naman sa lugar na ito at yon ang ayaw niyang mangyari. 500,000. Mas nalulunan na si Amor sa presyong binibitawan ng mga bidders sa mga kasamahan niya. Nagpatuloy ang auction at siya pa ang nasa hulihan. Kinakaban siya dahil paano kung lahat na matataas magbid nakuha ng mga kasamahan niya. Hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Muli niya sanang ibababa ang maiksi niyang palda nang malala niyang sinabi ni Maxine na kailangan nila magpa-sexy o magpaganda sa mga customers.
Tinawag ng mga kasamahan niya at unti-unti na silang lumawala sa stage kasama ng mga lalaking nakakakuha sa kanila. Gusto niyang iangat ang ulo niya pero sa tuwing nakikita niya ang tingin sa kanya ng mga kalalakihan, nangangatog na sa takot ang tuhod niya. Natatakot siya kung sino mahaakuha sa kanya pero wala rin naman siyang pamimilian. Kailangan niyang ituloy ito at dahil ito na lang ang paraan para mabilis siya makahanap ng pera makapagpapaopera sa kapatid niya. Silang dalawa na lang ang natitira. Sila na lang ang meron sa isa't isa kaya hindi niya ayang mawala ang kapatid niya dahil wala siyang nagawa. And our stunning young lady and face of the night, please come forward, beautiful lady. Tawag na sa kanya ng MC. Ngumiti si Amor. Sinubukang tingnan ng mga customers sa ibaba. Lahat sila nakatingin sa kanya. Punong-puno ng pagnanasa ang kanilang mga mata. Ramdam niya ang titig sa kanya at ang pagtingin ng mga ito sa katawan niya na tila ba hinuhubaran na siya sa mga isip nila. 1,000,000 pesos for the lady. Malakas na sigaw ng isang nasa mid-30s na lalaki. Nanlaki ang mata ni Amor sa laki ng bid kaagad sa kanya. Maging ang mga staff ng club dahil ito ang kauna-unahan na nag-umpisa ang unang bid sa 1,000,000. 1,000,000? Ang laki nun. Nalulula ding wika ni Maxine at dahil siyang nakarekrut kay Amor, tiba-tiba rin ang iuwi niya. 1.5 million. Sigaw din ng isa pa. Tiningnan ni Amor ang matanda. Halos maubos ng daway niya sa kakarunok. Sa tingin niya sa 50s ng matandang lalaki. Ginisihan siya ng matanda at punong-puno ng pagnanasa na tila ba sisiguraduhin niyang siya ang makakaangkin kay Amor ngayong gabi. Samantala, tatlong mga binata naman ang nakamasid kay Amor. Seryoso nakatingin sa kanya isang lalaki, ang mga mata niyang tila nag-aapoy. Bakit parang it's her first time? Wika ng kaibigan nila. Pare-pareho silang tamado ng mga alak. Diretso ang tingin ng isang lalaki sa kanya. 3,000,000 pesos. Sigaw na naman ang matandang lalaki na may magtaas ng bid sa kanya kanina. Siguradong wala nang kawala si Amor sa matanda dahil mukhang desidido siya. Alam niyang mali pero maliligtas niya ba ang kapatid niyang nag-aagaw buhay sa ospital? Minsan lang naman at di niya nauulitin pa. Muli, tiningnan ni Amor ang matandang lalaki na handang magwaldas na malaking pera para sa kanya. Ang mga ngisi niyang tila ba sinasabing, akin ka lang. Tipid nang umiti si Amor at bumuntong hininga. She looks scared. Wika na naman ang binata. Tatlo sila magkakaibigan na nanonood. 3.5 million pesos. Wala na ba? Going once? Going twice? Okay. Sold. Naipikit ni Amor ang kanyang mga mata. Isang matandang lalaki ang nanalo ng bid sa kanya. Isang matandang lalaki makakasama niya sa loob na magdamag. Ashton. Tawag ng mga kaibigan niya sa kanya nang umalis si Ashton. Napailing na lang si Ashton habang titingnan niya kanina ang dalaga na tila ba nababalot ng takot. Bumalik sila sa likod ng stage at pagsakang balikat ni Amor na naupo. Siya man ang may pinakamalaking bid ngayong gabi, ito naman ang pinakamatanda. Ang galing-galing! 3.5 million ang laki ng komisyon ko sa iyo. Tuwang-tuwa pa rin wika ni Maxine pero tipid na lang nang umiti si Amor sa kanya. Matapos silang lahat, tinawag na rin siya dahil sasama na siya ng matandang lalaki kung saan man siya nito dadalhin. Nauna na si Amor sa isang kwarto sa hotel, madilim ang paligid. Nakaupo na lamang siya sa isang sulok at di mapigilang hindi mapaiyak. Nanginginig ang buo niyang katawan and she's not ready to give her virginity away. Pero sa tuwing naiisip niyang malaking perang iuwi niya at mapapa-opera niya ng kapatid niya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Mas lalo pang nanghina ang mga tuhod niya nang may pumasok na sa kwartong kinaroroonan niya. Hindi niya makita ng malino ang mukha nito. Sumugod to sa kwarto, pinunit ang manipest na damit ni Amor and tortured her virginity na parang demonyo. Please be gentle. Lumuluhang wika ni Amor sa lalaki dahil tila ba pupunitin na nito ang buo niyang pagkababae. Amoy na amoy niya rin ang alak mula sa lalaki. Hindi niya alam kung nagkakamali ba lang siya dahil ang alam niya isang mata ng lalaki nakabalis sa kanya. Pero bakit hindi ito umaayon sa tigas ng pangangatawan niya na tila ba sanay na sanay sa trabaho? Hindi mapigilan ni Amor na hindi umiyak but from the original pain to the current comfort. Papasok na sanang matandang lalaki sa kwarto niya nang harangan siya ng dalawang lalaki na nakabantay sa labas ng kwarto. What are you doing here, young man? Tanong niya sa mga ito pero ngumisi lang ang dalawang lalaki at bigla na namang hinawakan ang matandang lalaki at hinila palayo ng pintuan. What do you think you're doing? Let go of me dahil kung hindi, ipapa-aresto ko kayo. Sigaw ng matanda at nagpupumigla sa hawak ng dalawang magkaibigan. Do you wanna die, old man? This is the command of the king of the city. Ashton Del Rio. Seryosong wika ni Fred, isa sa mga kaibigan ni Ashton Del Rio. Napalok naman ang matandang lalaki and he leave immediately when he heard that the real city king was inside. Sino nga bang hindi matatakot
Kung pangalan pa lang niya, mangangatog ka na sa takot. Mulat na mulat lang ang mga mata ni Amor. Yakap-yakap ang sarili dahil naibigay niya ang pagkababae niya sa isang lalaking hindi niya kilala at malala pa dahil sa isang matanda pa na halos triple na ng edad niya. Nilingon niya ito pero hindi niya ito makita ng malinaw. Nang marinig ni Amor ang bahagyan itong paghilik, dahan-dahan siyang tumayo dahil mukhang mahimbing na ang tulog ng lalaki. Maingat niyang iniingat ang kamay ng lalaki na nakayakap sa kanya at dahan-dahan umalis ng kama. Kahit na madilim, nakapagpalit siya ng mga damit niya. Total na kuha naman na matanda ang gusto niya at tatakasan niya na ito. Natanggap niya naman na rin ang pera. Mabilis siyang umalis ng hotel at nagtungo ng ospital kung nasaan ang kapatid niya. Dok? Hinihingal pa niyang saad sa doktor na mabuti itong sinecheck ang kapatid niya. Please start operation now. Hawak ko na pong perang kailangan sa operasyon niya. Saad nito sa doktor na kinatango naman ang doktor. Madaling araw na at kahit na wala pa siyang tulog, gising na gising ang diwa niya dahil mahalaga ang buhay ng kapatid niya. Dinala na sa operation room ang kapatid niya. Naghihintay na lang siya sa labas. Napatingin na lang siya sa cellphone niya na may mag-text dito. Nandaki na lang ang mga mata niya na makita niyang may naghulog na malaking halaga sa bangko niya. 3 million? Hindi niya mapaniwala ang wika. Nadoble ba ang pag-send nila sa akin? Nagtataka pa niyang tanong dahil natanggap niya ng pera kanina. Pero bakit may panibago na naman? Napadaing na lang si Amor nang sumakit ang pagkababae niya. Napersa na iyon kanina pero kung tumakbo siya, para bang wala nangyari? Hindi niya naalintana ang sakit. Ilang oras ang tinagal ng operasyon kaya nakatulog na lang siya sa waiting area. Samantala, nagising ng sikat ng araw si Ashton nang tumama ito sa kanya mga mata. Hindi nakababa ang kortina kaya tumatagos sa glass wall ang sikat ng araw. Tilingnan niya ang katabi niya pero wala na ito dito. Masakit ang ulo niyang bumangon. Ramdam pa niyang hilo sa sobrang kalasingan nila kagabi. Tanda niya kung ano nangyari at kung anong ginawa niya. Like, what the? Hindi niya makapaniwalang saan sa sarili nang maalala niyang dinoble niyang bayad sa babaeng tila napaka-inosente ng mukha. Pagkatapos mabili ng matanda ang dalaga kagabi, aalis na sana sila pero tila ba hinihila siya ng mga mata ng dalaga para balikan siya. Sa mga mata pala ng babae, mukhang iyon ang kauna-unahan niyang ibenta ang katawan niya. Napahilot na lang si Ashton sa sentido niya dahil nang may nangyari sa kanila kagabi, ramdam niya ang sikip ng pagkababae ng dalaga. Ate, lahat ba dadali na natin ang mga to? Sigaw ng kapatid ni Amor na si Kevin. Ginagayak nilang lahat ng mga gamit nila dahil lilipat na sila sa apartment na matitirhan nila. Kailangan maghanap ni Amor na magandang trabaho. Maayos ang pasahod dahil habang lumalaki ang kapatid at ang anak niya, lalo ding lumalaki ang gastusin nila. Hindi magkakasyang sinasahod niya bilang isang sales lady. Yung mga kaya lang natin dahil handa sigurado namang may mga gamit din sa apartment na nakuha ko. Sagot naman ni Amor habang nilalagay sa maleta niya ang gamit ng anak niya. Ma, can I take my toys? Malambing na wika ng kanyang anak habang yakap-yakap ang paborito nitong teddy bear. Of course, baby, you can. Nakangiti namang sagot ni Amor. Tatlong taon na rin lumipas simula na ibenta niyang katawan, kapalit ng isang halaga. Hindi niya lubos maisip kung gaano kalaki ang nakuha niya sa isang gabi lang. Naipa-opera niya ang kapatid niya. Na-secure niya rin education ng kapatid at ng anak niya. Hindi man niya inaasahan na magbubunga ang gabing iyon pero masaya siya na dumating sa buhay niya ang anak niya. Hindi man niya kilala ang ama ng bata at isa pa itong matanda, wala na siyang pakialam sa bagay niya dahil ang mahalaga, isang anghel ang dumating at nagpabago ng buhay niya. Ang perang nakuha niya na suportahan sila ng maraming taon. Third year college pa lamang noon si Amor nang maisipan niyang ibenta ang katawan niya at nakapagtapos siya gamit ang perang yon. Habang ang mga natira naman nilagay niya para sa education ng kapatid niya hanggang college, ganun din ang anak niya. Matapos ang ilang oras silang biyahe, nakarating na sila ng Maynila. Uumpisa niya rin kaagad ang mahanap ng trabaho niya. Ngayong taon, first year college ng kapatid niyang si Kevin, kaya kailangan niya makahanap ng magandang trabaho para maibigay ang suporta niya rito. Bantayin mo maigi si Gabriel, okay? Huwag mo siyang iiwan. Huwag mo rin hahayaan na may mahawakan siyang maliliit na bagay dahil baka malunok niya, ha? Hindi nagkulang na bini ni Amor kay Kevin. Opo, ate. Huwag kang mag-alala. Ako lang bahala sa pamangkin ko. Ikaw mag-iingat. Good luck! Ginulo ni Amor ang buhok ng kapatid niya. Sa kanyang nilikan sa pisngi ang anak niyang lalaki. Umalis na siya at nagabang na masasakyan niya sa labas. Hindi siya masyadong pamilya sa syudad pero pinag-aralan niya na ang mga dapat niyang gawin at dapat sakyan bago pa man sila pumunta rito. Ngayon ang interview niya sa kumpanyang ina-apply niya online. Mahigpit ang hawak niya sa mga dokumento niya. Wala siya masyadong experience dahil isang taon pa lang simula nang gumraduate siya bilang isang business student. Amor? Biglang tawag sa pangalan niya kaya nilingon niya kung sino iyon. Ikaw nga! Dagdag pa ng babae. Nagulat din si Amor na ang klase niya dati nandito ngayon.
Danica! Tawag niya rin dito. Nilapitan ni Danica si Amor at niyakap ito. It's been a year simula nung hindi kita makita. Tapos magkikita tayo dito dahil pareho naghahanap ng trabaho. I am happy to see you here, friend. Huli kitang nakita ng graduation. Natutuwa pang wika ni Danica sa kanya. Oo nga eh. For interview ka din ba? Oo. Hinihintay ko na lang natawagin yung pangalan ko. Napatango-tango naman si Amor. Saka tinignan na iba pa nilang kasamahan na mukhang mag-a-apply din. Ang dami pala natin. Posible bang matanggap tayo rito? Tanong pa niya. Ay, ang mga yan ba? Ang pagkakaalam ko, nag-a-apply sila for their LGT. Ikaw pa nga lang nakikita ko nakatapos ng college na kasabayan ko mag-a-apply dito. Miss Danica Romero and Miss Amor Mendez. Biglang tawag sa pangalan nilang dalawa. Mabilis sa tumayo si Danica. Kami po yun. Masigla niyang sagot. Napatango naman ang babae. Sumunod kayo sa akin dahil hindi kayo rito i-interviewin. Saad ng babae kaya tumayo na si Danica at Amor. Saka sinundan ng babae. Kamusta ka na nga pala? Alam ko hindi naging magandang buhay mo sa school na pinag-aralan natin dahil sa mga nagkalat at chismis sa'yo dati. Are you okay now? Daldal pa ni Danica. Umiti lang naman si Amor at tumango. Wala naman ako ibang magagawa kundi tagapin ang lahat ng sasabihin nila. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Pero kasi diba, sari-sari mga sinasabi nila sa'yo noon dahil sa bigla ka na buntis kahit wala ka naman boyfriend. Naaalangan pang sali Danica dahil natatakot siya, baka ma-offend niya si Amor. Naging mahirap sa kanyang college lalo pa nang bigla siya mabuntis dahil nagbunga ang gabing binenta niyang katawan niya. Sari-saring panalait ang natanggap niya, mga pandidiri. Kinilimutan ko ng lahat ng yon, saka hindi ko na naman pinagsasiyan na dumating sa buhay ko si Gabriel. Kung sa bagay, bisitahin ko kayo next time. Bigay mo sa akin number mo ha, na-miss talaga kita. Pag-iiba niya na ng usapan. Tumigil na lang sila sa pag-uusap nila nang humarap sa nila ang babaeng sinusundan nila. Ang CEO ng kumpanyang ito mag-i-interview sa inyong dalawa, kaya good luck. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero masungit ang boss namin dito. Ayaw niya sa mabagal, ayaw niya sa mahilig magpa-impress pero wala namang magandang gawa. Ayaw niya sa ganda lang ang ambag, ayaw niya ng lamba at huwag na huwag kang magkakamali sa kanya. Parehong napanunok si Danica at si Amor. Umiti na lang sila sa isa't isa, saka tinangoan ng babae. Follow me inside. Pumasok na sila sa loob at pare-pareho pa silang nagulat. Nang may biglang nabasag na vase. I told you to be careful but what did you do? Isang malakas at malalim na boses na nagpagising ng diwa nila. Tila ba ang boses niya nagmumula sa kailaliman ng lupa? Magkadikit na ngayon sa Danica at Amor habang nakatingin sa lalaking nasa harapan nila at sa isang babaeng nakayoko na ngayon. Hinarap ng lalaking sekretary niya kaya malinaw na nakikita ni Amor at Danica ang gwapong mukha ng binata. I told you. Those documents are important pero bakit di mo iniingatan, you stupid woman? Sigaw niya na naman. Nanginginig na sa takot ang sekretary niya dahil sa lakas ng sigaw niya. I'm sorry sir, iningatan ko naman po pero hindi ko po sinasadyang matapunan ko ng kape. Maging ang boses niya'y nanginginig. You careless? Paruhang nagulat si Danica at Amor nang liganin sila ng gwapong binata. What do you need? Malamig niyang tanong. Sila sir yung mga nag-a-apply and they are here for their interview. Malumanin na sagot ng babae na tila ba sanay na sa galit ng boss nila. Hindi alam ni Amor kung anong lakas ng loob meron siya para salubungin ang matatalim na titig ng binata. You! Turo niya kay Amor. Lumingon pa si Amor sa likod niya dahil baka nagkakamali lang siya. Pero dahil wala siya makitang iba sa likod niya, itinuro niya ang sarili niya. Ako po? Parinigurado pa niya. Sino bang tinuturo ko? Hindi ba't ikaw? Malakas na namang sigaw. You're gonna be my new secretary at ikaw naman. I don't want to see your face in my company anymore. Mabilis na umalis ang umiiyak ng sekretarya sa loob ng office na yon. Nagulo na lang ng lalaki ang buhok niya dahil sa mga nangyayari sa araw niya. Start your job now. Medyo malumanay niyang saan. Halos manigas si Amar sa kanatatayuan niya at naparinok na lamang siya. Hindi pa nga nag-uumpisa yung interview niya tapos magsisimula na siya ng trabaho. Saka hindi naman sekretarya ina-applyan niya eh. How about the other one, sir? Tanong pa ng isang babae. Ibigay mo sa kanya kung anong bakante. Sagot naman ng lalaki. Tumango ang babae sa kanya, hinila na muna palabas si Danica at Amor. Saka lang sila nakahinga ng maluwag nang tuloy na sila makalabas. Pakiramdam nila, pinigilan nila ng ilang segundo ang paghinga nila. Siya po ba ang CEO ng kumpanya? Tanong ni Danica. Siya nga. Siya si Ashton Dalvio o mas kilalang King of City dahil pamilya nila nahunguna sa bansang to. Ako nga pala si Fiona. Pagpapakilala niya sa dalawa. Mukhang sanay na sanay po kayo sa kanya. Daldal pa ni Danica kaya bahagyang natawa si Fiona.
Matagal na ako nagtatrabaho rito, bago niya papamunuan ang kumpanyang to. Ang lolo niya muna ang pinagsilbihan ko. Napatango-tango naman ang dalawa sa ginang. Ikaw, baling niya kaimar na mukhang tulala pa rin. Po, gulat pa niyang sagot. Ikaw ang bagong sekretary ni Sir Ashton, kaya ayusin mo. Ibibigay ko na lang sa iyo mga schedule niya kapag nakuha ko na sa dating niyang sekretarya. Ayaw niya ng laging late. Kung narinig niyo naman ang usapan kanina sa office niya, ayaw niya ng patanga-tanga ka. Look what happened. Natanggal sa trabaho, kaya kung gusto mong magtagal, ayusin mo. Hindi po po pwedeng ilagay na lang din po sa mga bakante rin nyo. Hindi naman po kasi pagiging sekretary inapain ko eh. Tila takot na si Amar dahil sa nasaksihan niya. Para bang isang demonyong walang awa ang magiging boss niya. Gustuhin ko man iha pero wala akong magagawa. Lalo na kung si Sir Ashton ang nagdesisyon. Magkakasundo na lang kayong dalawa kung hindi ka gagawa ng hindi niya magugustuhan. Katulad ng sinabi niya, mag-uumpisa ka na ngayon. Sumunod kayo sa akin, doon kayo kayo papuesto. Amor is your name, right? Tumango naman si Amor kay Miss Fiona. Basta kapag narinig mong tinawag niya ng pangalan mo o pinatawag ka niya, pumunta ka na kaagad. Ayon na ayon niya na naghihintay siya. Nagpatuloy ang paglalakad nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang malawak na kwarto kung saan marami rin mga empleyado. Lahat sila abala sa mga trabaho nila. Hindi naman kalayuan sa office ng boss nila ang pinunta nila ni Danica. Dito kayong dalawa po pwesto. Amor, tandaan mo lahat ng mga sinabi ko. Ito ang unang magiging trabaho. Ibibigay ko pa lang sana sa secretary ni Sir pero dahil ikaw nang bagay ang secretary, sa'yo ko nilang ibibigay. You need to review it at kailangan mo i-summary. Isulat mong lahat ng mga importanteng impormasyon para hindi niya nabasahan niyang lahat. Iniabot niya na kay Amor ang ilang mga papeles. Hindi pa niya alam kung kakayanin niya ba talaga ang ugali na magiging boss niya. Thank you po ma'am. Ikaw naman, Danica, sumunod ka na muna sa akin. Amor, ibibigay ko sa iyo mayamay ang schedule ni Sir. Baka malibang ka sa pagbabasa ng mga papeles na yan, makalimutan mo ipaalala sa kanyang schedule niya. Pahabol pa ng ginang. Tumango na lang si Amor. Tumalikod naman na sa kanila si Fiona. Good luck sa atin. Lalo ka na. Para nakakita ng real demon kanina sa boss natin. Nakakatakot. Sayang, gwapo man naman kaso mukhang masamang ugali. Anas pa ni Danica bago niya sinundan si Fiona. Naupo na lang si Amor saka nitinignan ng mga papeles na hawak niya. Hindi niya akalaing mag-uumpisa siya kagad ng trabaho at bilang sekretarya pa talaga? Hindi pa nga sila na-interview eh. Pero okay na lang siguro yun kasi wala naman siyang masyadong karanasan maliban sa pagiging sales lady niya. Miss Amor Mendez, come to my office. Now! Isang malakas na boses ang dumagundong na naman sa pwesto niya nang tawagin ang pangalan niya. Patay! Aniya pa na makilala niya kaagad ang boses. Mabilis siyang napatay at muntik pa siyang madupa dahil sa pagmamadali. Napapailing na lamang ang mga empleyado sa kanya. May magtatagal ba talagang sekretary kay Sir kung isang pagkakamali lang inaalis niya na kaagad? Naiiling na sana isang babae. Dali ba naman ang sekretary ng boss nila? Isang buwan nga lang yung sekretary niya, napalitan na naman ng bago. Pero aminin mo, ang guwapo ni Sir, nakakatakot ng lapitan dahil dinig pang babaeng may buwanang dalaw. Tila kinikilig pang sad ng babae. Sino nga bang hindi hahanga sa kagupo ng isang Ashton Del Rio? Hingal na hingal si Amar na bumalik ng cubicle niya. Naabot niya rin doon si Danica. First day pa lang natin pero bakit kanya nakagad ang itsura mo? Okay ka lang? Tanong ni Danica na makaupo si Amor. Hindi ko alam kung magtatagal pa ba ako sa trabaho ko. Halimaw yata yung boss natin, Danica. Ano ba ang akala niya sa mga empleyado niya? Robot na kayang gawin lahat ng pinag-uutos niya? Kahit robot nga, nalulobot eh. Di naman yung kikilos sa walang battery tapos siya, utos ng utos. Walang katapos ang utos. Reklamo kagad ni Amor na iniingal pa kaya natatawa na lang sa kanya si Danica. At least hindi naging boring ang unang araw nilang dalawa. Pero in fairness, ang gwapo ni Sir Ashton ha? Ang swerte mo nga eh. Lagi mo siya nakikita at makakasama? Pang-aasar pa ni Danica pero inirapan lang siya ni Amor. Maayos na rin siguro yung nakita silang dalawa rito sa trabaho dahil hindi siguro alam ni Amor kung ano mangyayari sa araw niya. Baka mapanisa na lang siya ng laway dahil wala siya makausap. Gwapo naman talaga siya. Pero ano bang magagawa ng kagwapuhan niya sa kasama ng ugali niya? Huwag na lang. Nakangiwi pang saan ni Amor kaya natatawa na lang si Danica. Maging siya'y natatakot kanina dahil sa lakas ng sigaw ng boss nila. Kung ganon siya magalit sa mga empleyado niya, hindi mo talaga gugusto yung magkamali. Sabay na napatingin si Danica at Amor sa mga kababaihan na naglapag na napakaraming papeles sa lamesa ni Amor. Sa lubong ang mga kilay ni Amor na tinignan ang mga papeles, saka tinignan ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid niya. Kailangan mong gawin yan ngayong araw at ibigay mo sa akin hanggang bukas ng umaga. Utos ng babae sa kanya. Teka, hindi naman na yung trabaho, di ba?
Bakit siyang inutusan yun, no? Reklamo ni Danica. Pero nilapitan din siya ng isang babae at binigay ang ilang mga papeles din. Baka nakakalimutan ninyo. Senior Kamit, kailangan ninyong sumunod. Tapusin ninyong dalawa yan, ha? Dahil kung hindi, baka ipatanggal ko pa kayo sa mga trabaho ninyo. Mataray na wika ng isang babae. Saka tumalikod na't sinundan na rin ang isa. Tatayo pa sana si Danica para sana kausapin ang dalawang malditang babae nang pigilan sana ang katabi niyang babae. Huwag mo nang subukan kung gusto mong magtagal sa trabaho mo. Kahit kaano kakatapang, ikaw pa rin ang tatawanan nila sa huli. Dahil may kapit, sila sa itaas. Kayang-kaya nila kayong paalisin ng walang kahirap-hirap. Saad ng babae. Pero bakit naman ganun? Wala man lang ba nagsusumbong sa mga binibiktima nila? Mayroong nagtangka pero hindi pa man siya nakakasumbong na wala na siya ng trabaho. Isn't it unfair? Singit na rin ni Amor habang tinitingnan niya ang mga papeles na nasa harapan niya. Saka na tinignan ng dalawang babaeng nagbigay sa nila ng mga papel. Pareho sila nakaupo sa mga table nila at walang ibang hawak kundi ang makeup nila. Pareho pa sila nagtatawanan. Wala naman silang ginagawa pero bakit kailangan nilang ipasa sa ibang mga trabaho nila? Dagdag pa niyang tanong. Yung mahabang buhok, si Sheila yon, habang kaibigan naman si Norma. Head ng human management ang mama ni Sheila kaya ganyan lang siya kumagyabang. Naiiling na kwento ng babae. Napaispenda lang si Danica habang tinitingnan niya ang dalawang magkaibigan na walang ginawa kundi ang magtawanan. Bakit di nila isumbong kay Sir Ashton? Tanong pa ni Amor pero natawa lang si kanya ang babae na katabi ni Danica. Susubukan mo pala magsalita, puputuloy na yun ni Sir. Wala siyang pakialam sa mga personal issues nyo. As to nga sa gagawa niyong mga trabaho niyo, wala siyang pakialam. Mananatili ka, saka huwag na huwag kang pupunta sa kanya kung hindi about misses ang sasabihin mo. Napairap na lang si Danica dahil mukhang wala sila magagawa. Unang araw pa lang nila sa trabaho, saka dito sila mabilis sa tanggap tapos maaalis lang. What's your name pala? Tanong ni Amor sa katabi ni Danica. I'm Laura. Sorry na kalimutan ko magpakilala. Siya naman si Amor at ako si Danica. Nice to meet you, Laura. Tumango ako at gumiti na lang si Laura. Saka niya pinagpatuloy ang ginagawa niya. Napailing na lang si Amor dahil sa tambak na gagawin niya pero ginilid na lang muna niyon dahil kailangan niyang unahin ang pinapagawa sa kanya ng boss niya. Hindi ko akalaing nangyayari pala talaga to. Masyadong mataas ang standard ng sarili nating bansa kaya maraming pinipiling mga ibang bansa dahil sa ganitong sistema. Dinagdagan ng 2 years ang high school pero para saan pa kung kailangan college graduate ang hinahanap. Aanhin mo rin ang pagiging college graduate mo kung wala kang experience. Alam mo yun? Kaya ka nga nag-a-apply ng trabaho para magka-experience. Kala mo nga hindi mag-umpisa sa unang walang alam eh. Tapos aanhin mo ang pagkakaroon mo ng experience kung wala kang backer. Like, what the F? Matatanggap ka man sa trabaho, nandiyan naman ang mga senior na feeling boss. Kahit gaano ka kagaling, kahit na qualified ka sa trabaho yung hindi ka kilala, wala pa rin. Ang hirap mahalin ng bansa natin. Reklamo pa ni Danica habang sinisimulang gawin ang mga binigay sa kanya ni Norma. Yung noodles na yon, papakainin ko talaga yung maraming sili. Naiinis pa rin niyang daldal. Noodles? Sinong noodles? Kuryosa namang tanong ni Amor. Sino pa ba yung bubitang babae nagbigay ng gawain sa lamesa ko? Irap na sagot ni Danica. Natatawa na lang si Amor dahil ayan na naman si Danica sa mga pagbibigay ng nickname sa mga taong hindi niya gusto. Ikulot-kulot kasi ang buhok ni Norma. Miss Amor. Mabilis na patayo si Amor na marinig niya ang pagtawag sa pangalan niya. Yes po? Tanong niya sa lalaking tumawag sa kanya. Ipinatatawag ka ni Sir Ashton. Nanlaki ang mata ni Amor. Mabilis kinuang folder kung nasa ng mga papeles na nireview niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng department nila, saka sinagtungo sa opisina ng boss nila. Come in! Isang malamig na boses ang sumagot kay Amor nang kumatok siya sa pintuan ng boss nila. Ito na po sir yung pinapagawa niyo po sa akin. May kailangan pa po ba kayong ipagawa? Magalang yung tanong dito. Malayang tinititigan ni Amor ang mukha ng boss nila na hindi naman to nakatingin sa kanya. Hindi mo talaga may tatagong kagupuan sa kanya. Sino bang babae ang hindi hahanga sa isang katulad niya? Pero kung ganito naman ka sa mga ugali, wag na lang. Napapailing na lang si Amor sa sarili niya dahil ano ba naman kasi mga iniisip niya. Binuklat lang ni Ashton ang binigay sa kanya ni Amor sa kanya naman inabot ng isang folder. Ayusin mo ang mga schedule ko. Kapag may conflict sa lahat ng mga yan, saan akong schedule? Cancel mo ang bagong schedule ko na nandito sa folder. Yes, sir. Sagot naman ni Amor sa akma na sana siyang tatalikod nang mapansin niyang kwintas ng boss niya. Napakunot na lang siya nanood dahil familiar sa kanyang pendant para kasing may kulang sa parte ng pendant niya. Kung titingnan mong mabuti para siyang locket pendant na kung saan kapag binuksan mo siya ay maliit ang space sa loob.
Pwedeng picture, word, or any small things na pwedeng ilagay. Pamilyar talaga sa kanyang pendant na yun. Dahil tutok na tutok si Amor sa pendant, hindi niya na malayang nakatingin na sa kanya ang boss niya. Sa lubong naman ang mga kilay niya. What are you still doing here? Are you planning something? Malamig niyang wika na nakapagpabalik sa wisyo ni Amor. Naikurap na lang ni Amor ang mga mata niya at bahagyang tumawa. I'm sorry sir, baka po kasi may papagwapo kayo kaya hindi pa po ako maalis. Lalabas na po ako kung wala po kayong ipag-uutos. Aniya saka nagmamadali lang lumabas ng office ni Ashton. Napahawak pa siya sa dibdib dahil sa ginawa niya. Tinapik niya ang sarili niya sa inis. Bakit ko ba ginawa yun? Paano kung tinagal na rin ako sa trabaho? Aniya pa sa sarili pero hindi maalis sa isipan niya ang pendant ng boss niya. Naipirig na lang niya ang ulo niya dahil mukha namang imposible na nagkita na sila before ng boss niya. Nasaan yung mga papeles dito? Tanong ni Amor. Nang maabutan niyang malinis pang lamesa niya, muli namang umirap si Danica sa kanya tinignan ang pwesa ng dalawang babaeng kinaiinisan niya. Ayun na oh, kinuha na ng sila at pinasa sa manager. Mga proud pa sila na akala mo sila talagang gumawa. Mga sip-sip. Kala ko ba bukas pa nila kailangan yun? Saka hindi ko pa nga natatapos lahat eh. Sad naman ni Amor pero nagkibit-balikat na lang si Danica. Aba ay malay ko sa kanila. Dapat lang gawin nila ako ng trabaho nila. Sana tingnan nila tayo dahil baka kapag ako naubusan ng pasensya sa kanila, mapapatulan ko na talaga mga yan. Bakas pa rin ang ines sa tinig ni Danica. Sanay naman na sa kanya si Amor dahil simula mga college pa lamang sila, ganyan na talaga ang ugaling niya. May pagkamaldita siya. Hello Ma'am Catherine, ang ganda-ganda niyo naman ma'am. Bagay na bagay sa inyong dress niyo at mas lalo may in-love sa inyo si Sir Ashton. Maarteng wika ni Sheila na may pumasok na isang babae sa opisina nila. Saglit lang nalilingon niyo ni Amor at binilig na kagad ang palingan niya sa trabaho niya. Inis naman na nagtitipa si Danica sa keyboard niya na para bang sisirain niya mga yun. Huy, ayos ka lang? Tanong ni Amor sa kanya. Sisirain ko na yung keyboard mo eh. Sino ba namang hindi? Imbes makafocus ako sa ginagawa ko, hindi ko magawa dahil sa ingay nila. Wika na naman niya sa kasalulupan ng grupo ni Sheila. Habang walang katapusan nilang pinupuri ang babaeng bagong dating. Shhh, baka marinig ka. Singit ni Laura. Mag-iingat ka sa bibitahan mong salita dahil yung babaeng kasama nila Sheila, si Ma'am Catherine. Eh ano naman ngayon? Sino ba siya? Nakataas pang kilay ang tanong ni Danica. Pero mabilis na tinakpan ni Laura ang bibig ni Danica. Hinaan mo lang ang boses mo. Si Ma'am Catherine ang fiancé ni Sir Ashton kaya nga ganyan na lang makasip-sip si Sheila at Norma sa kanya eh. Galing din siya sa mayamang pamilya. Nakagat na lang ni Danica ang pang-ibaba niyang labi dahil sa nalaman. Nilingon niya ang pwesa ni na Sheila at tinignan ang babaeng sinasabing fiancé ng boss nila. Is she working here too? Tanong ni Amor pero umiling sa kanya si Laura. Hindi. Pumupunta lang siya dito para puntan si Sir Ashton pero ayaw naman na makita ni Sir siya eh. Parehong napakulot ng noo si Amor at Danica sa kwento ni Laura. Bakit naman? Hindi mapigil ang tanong ni Danica. Hindi ko rin alam. Baka sadyang beses lang sa Sir Ashton kaya ayaw niyang tumatanggap ng bisita. Maraming chismis tungkol sa kanilang dalawa pero huwag yun nilang pagtuunan ng pansin. Dalawa bang mapapala natin sa kwento ng buhay nila? Napatigil na lang sila sa pagkukwentuhan nila nang dumaan na sa kanila si Catherine. Napatigil na lang si Amor na may pagbabana naman ng mga papeles sa table niya. Magabaling ka bang gumawa ng presentation? Gawan mo yan bukas hanggang umaga. Wika na naman ni Sheila. Mukhang hindi na sila tatantanan ni Sheila. Amor, ipinapatawag ka na naman ni Sir Ashton. Saad na naman ang isang lalaki sa kanya. Tinanguan niya lang ito sa kaniyang muling tilingnan, si Sheila. Hindi ba trabaho mo naman yan? Bakit hindi lang ikaw gumawa para purihin man ang presentation? Ikaw ang matutuwa dahil ikaw naman ang may gawa. Malumanin na wika ni Amor sa kanya. Maraming ginagawa ni Amor kaya imposibleng maisingit pa niyang lahat na ipapagwasa niya ni Sheila. Magre-reklamo ka pa? O dadagdagan ko pa? Singit ni Norma saka binigyan napakaraming papeles kay Amor. Aapila pa sana si Danica nang lahat sila'y magulat na makahulog sa sigaw. Amor Mendez, how many times do I have to call you para marinig mo ko? Boses yon ang boss niya. Patay! Bulong niya sa sarili. Lahat sila natahimik nang marinig nila sa loob ng office ang boss nila. Napalunok si Amor. Talaga bang ilang beses siyang masisigawan ng boss niya sa loob lang ng isang araw? Friend, mahinang wika ni Danica. Kinakabahan na rin para sa kaibigan niya. Inistuloy na inirapan ni Danica si Norma at Sheila dahil sa panggugulo nila kay Amor. Kapag kinakausap ka, humarap ka sa akin. May diin niyang wika at tila ba nanggagaling pa ito sa Antarctica sa sobrang lamig ng tilig dito. Dahan-dahan namang humarap si Amor at naayoko na lamang niyang ulo niya.
I'm sorry, sir. Tanging wika niya. Didn't you hear me? I heard you, sir. Pasensya na po kayo. May mga inaayos lang po ako rito. I'm really sorry po. Sagot niya rito. Nagtataka naman si Sheila at si Norma dahil si Amor ang tinatawag ng boss nila. Gayong may sekretarya naman tong iba. Saka ang pagkakaalam nila bagong empleyado sa department nila si Danica at Amor. Pansin ni Asha na napakaraming mga papeles na hawak-hawak ni Amor. Wala pa siyang masyadong pinagagawa sa sekretary niya, kaya paanong nangyaring para siyang tambak sa mga gawain? Bahagyang napatras si Amor na napitan siya ni Ashton at inagaw sa kanya mga hawak ng mga papeles. Nanlaki na lamang ang mga mata nila nang itapon yun ng boss nila. Who ordered you to do all of that? You are my secretary, kaya ako lang ang susundin mo. Ang mga iniuutos ko sa iyong gagawin mo at hindi lang kung sino man, Miss Mendez. Who ordered you to do their job? Napapikit na lang si Amor sa sobrang lakas ng sigaw ng boss nila. Natatakot namang nagtinginan si Norma at si Sheila. Nilingon ni Amor si Norma at Sheila at bakas sa kanilang takot habang si Danica naman may ngisi sa kanyang labi. Yung dalawang babaeng yan, sir, wala silang ginawa kundi utusan si Amor na gawin ang trabaho nila. Tapos sila magpapasa ng mga gawa ni Amor na para bang silang gumawa. Wala man lang credit, sir, sa gumawa at ngayon kaya hindi kaganda kapunta ng office si Amor dahil na naman po sa mga binigay nilang mga trabaho. Pagsasumbong ni Danica. Tinanlaki ni Sheila na mata si Danica pero tinaasan lang siya ni Danica ng kilay. Nang lingonin sila ni Ashton, naiiwas lang ni Sheila at Norma ang mga paningin nila. Don't feel like a boss here at my company because you might not last long at your job. Now take all the papers on the floor and do your job. Huwag niyong pakikialaman ng sekretary ko because she still has a lot to do, understand? Yes, sir. I'm sorry po. Nabilis na sagot ni Sheila at Norma. Palihim lamang tumatawa si Danica dahil tuwang-tuwa siya sa nakikita niya ngayon. Parang mga pinokpok na kuhulang itsura nilang dalawa. Tinignan naman ni Ashton si Amor. Now follow me at wala kang ibang susundin kundi ang mga utos ko lang. Madiin at seryoso pa rin niyang aniya. Opo, sir. Sagot naman ni Amor saka tumalikod si Ashton. Sumunod na rin si Amor sa kanya habang nakayukupang ulo niya. Bagong-bago pa lang siya sa trabaho pero ang dami na kagad ginagawa. Pero kung sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya? Malaking kumpanyang pinasukan niya kaya dapat expected niya na yon kapag natanggap siya sa trabaho. Sumunod si Amor hanggang makapasok sila sa office ni Ashton. Pansin naman ni Amor napakaraming papeles sa table ng boss niya. I need you to do all of that at kumuha ka na rin ng report hanggang bukas ng yon. Po, ganun kabilis? Hindi niya mapaniwala ang saad. Seryoso naman siyang tinignan ni Ashton kaya napatikim si Amor. Sige po, sir, gagawin ko po. Ipapasa ko po sa inyo bukas sa report ko. Sagot na lamang niya. Di naman na siya pinansin ni Ashton at tagtungo na siya sa upuan niya. Napapakamot na lang si Amor sa batok niya. Mukhang maraming gawaing naiwan ng dating niyang sekretary kaya naipasang lahat ng ito sa kanya. Sinimulan niya ng gawin ang mga papeles na nasa harapan niya na. Wala pa siyang masyadong experience at dapat sa unang pasok niya ng kumpanya, binigyan man lang siya ng training pero sa nangyari sa kanya, wala ng training-training, diretso trabaho na kaagad. Kung bakit ba naman kasi inalis yung dati ang sekretarya, mabuti na lamang sali na siya sa mga paperworks dahil yun ang palaging requirement sila nung nasa college pa siya. Nang makaramdam ng ngalay si Amor, tumuwid na muna siya ng upo at bahagya na uminat. Napatingin siya kay Ashton, nasa lubong na naman ang mga kilay niya. Nilalaro niya sa mga daliri niyang hawak-hawak niyang ballpen. Sayang, ang gwapo mo ba naman sir, kaso ang suplado mo. Mabuti na gustuhan ka ng fiancé mo. Mahina niyang saad. Napapailing siya dahil simula na matanggap siya sa trabaho. Wala siyang ibang narinig sa boss nila kung hindi ang pagalit niyang tono. Nanlaki na lang ang mga mata ni Amor na magsalubong ang mga mata nila ni Ashton. Kaya mabilis siyang yumuko at kunwaring pinagpatuloy ang ginagawa niya. Are you done with your work, miss? Tanong ni Ashton sa kanya. Hindi pa po, sir. Sagot niya rito ang hindi niya tinitingnan si Ashton. Then don't look at me and focus to what you're doing, woman. Masungit pa niyang saad kaya lihim na lang napapairap si Amor. Anong akala niya? Lahat ng babae nagkakagusto o nahuhumaling sa kanya? Hindi pa pwedeng natitigan lang siya. Hindi dahil nagugustuhan siya. Napapaismid na lang si Amor habang ginagawa niya ng trabaho niya. Natapos sa maghapon na yun na halos pagod na pagod siya. Ayos ka lang? Oh, uminom ka na muna. Abot ni Danica sa kanya ng milk tea. Salamat. Aniya saka ininom na ito. Sabay na silang lumabas sa milk tea shop. Hindi naman mahilig sa mga ganitong pagkain o inumin si Amor, pero dahil libre ni Danica, tinanggap niya na. Isang malaking kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Akalain mo nga naman na ikaw na palaging binubuli o palaging hinuhusgan ng college tayo, matatanggap sa ganitong uri ng kumpanya.
Alam mo ba, balita ko sa mga ibang batchmate natin, lalo na yung number one ay pinapahiya ka. May sarili na siyang pamilya at ang malala pa, ang layo ng buhay niya ngayon sa dream life niya noon. Binubugbog siya ng asawa niya. Gusto ko sana maawa kaso naisip ko, deserve niya yun sa lahat ng ginawa niya ng mga college pa tayo. Pagdadaldal ni Danica, habang naglalakad sila patungo ng terminal ng mga tricycle. Hindi ko lang sila iniisip dahil may sarili akong buhay na dapat kong unahin at isipin. Kung ano man ang buhay nila ngayon, wala na akong pakialam dun. Tanging sagot ni Amor na ikinatango ni Danica. Basta para sa akin, they deserve it dahil sa kasama ng mga ugali nila. Look what happened kay Sheila at Norma. Kung nakita mo lang talaga yung mga mukha nila kanina, sobrang epic. Natatawa pa niyang wika. Napapailing na lang si Amor dahil masyadong prank kasi Danica. Sakay ma'am, saad sa kanila ng mga tricycle driver nang makarating sila ng terminal. Osha, dito na ako. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Anas ni Amor na makasakay siya ng tricycle. Ikaw din, ingat. Pagpapaalam nila sa isa't isa. Dahil magkaiba naman sila ng daan na tatahakin, magkaibang tricycle ang sinakay nila. Na makauwi si Amor, mabilis siyang sinilubong ng anak niya, kaya natawa na lamang siya. Inabot niya kay Kevin ang biniling milti ni Danica para sa kanya, saka binuhat ang anak niya. Kamusta ang baby boy ko? Are you okay with your tito, ha? Tanong niya rito. Ang kaninang pagod na iniinda ni Amor, tila nawala na makita niya ang anak niya at mabuhat ito. I'm okay po. Medyo pull pa siya sa ibang words dahil lang taon pa lang naman siya. Pinasal ni Amor ang pisngi na napakagwapo niyang anak. Bakit bumili ka pa ng ganito, ate? Itinabi mo na lang sana. Wika pa ni Kevin na makaupo siya sa upuan. Di naman akong bumili niyan eh. Bigay yun sa'yo ni Danica. Ate Danica, your college friend? Nakita po kayo? Kuryoso pa niyang tanong. Oo, ang galing nga eh dahil sabay kami natanggap sa trabaho sa isang kumpanya. At least may kasama ko doon. Kunin mo na muna si Gabriel at nakalimutan ko palang bumili ng ulam natin sa labas. Bibili lang ako. Wika niya takma na sana siyang tatayo na magsalita ang kapatid niya. Nakapagluto na ako ate ng ulam kaya huwag ka nang umalis. Napakulot naman ang noo si Amor. San ka bumili? Hindi ka pa masyadong pamilyar sa lugar na to. Paano ko naligaw ka? Sa kasino nagbantay kay Gabriel? Sunod-sunod pa niyang tanong. Ate kalma, pwede? May talipa pa dyan sa labas. Hindi mo ba napansin? Doon ako bumili at sinama ko na rin si Gabriel. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dito na mag-isa. Baka mapatay mo ako kapag ginawa ko yun. Sagot naman ni Kevin. Gusto ko lang naman na nag-iingat ka. Anas naman ni Amor. Saka tumayo tilingnan ng iba nilang gamit. Nang mapansin niyang may nabago sa ayos ng apartment nila, kurot noon niyang nilingon si Kevin. Binuhat mong Jura box, Kevin? Medyo mataas ang boses niyang tanong. Inayos ko lang naman ate, dahil alam ko naman gagawin mo pa rin yan pagdating mo eh, pagod ka na sa trabaho. Hindi ka ba nag-iingat? Paano kung bumukay ang tahi mo? Napabuntong hininga na lang si Kevin dahil gumana na naman ang pagiging overprotective ng ate niya. Ate, tatlong taon na simula nang mayroon pa rin ako sa appendix at saka maayos naman ang tahi ko. Di naman ganun kabigat yung Jurabox para bumukha ang tahi ko, okay? Huwag ka kang OA. Simula nang namatay ang mga magulang natin, ikaw nang tumayong magulang ko. Gusto ko lang naman na hindi ka nagagawa pagdating mo ng bahay kaya huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya kong sarili ko, saka ate, college na ako. Huwag mo naman ako masyadong gawing baby. Sagot pa ni Kevin. Hindi alam ni Amor kung magagalit pa siya o matatawa, lalo na sa huling sinabi ng kapatid niya at ng reaksyon nito. Basta alam mo ang dapat at di mo dapat gawin, Kevin. Kahit tatlong taon na simula nang matahi ka, mas maganda pa rin yung nag-iingat ka. Tubango na lang si Kevin at di na sinagot pang ating niya para hindi na humaba pang usapan nila. Kumain na sila ng hapon at tinugasan ni Amor ang anak bago sila humiga sa kama. Dalawa ang kwarto ng apartment kaya nasa kabila si Kevin. Habang inaayos ni Amor ang kama nila, may maliit na bagay na nalaglag kaya tinignan niya iyon. Nang makita niyang pendant yon ng kwintas ng anak niya na binigay niya rito simula na isilang ito, pinulot niya ito. Bakit natanggal to sa kwintas mo, baby? Oh, where's your necklace? Tanong pa niya sa kanya pinagpag ang kumot nila at naraman nalaglag ang kwintas na hinahanap niya. Ingatan mo naman to, anak. Huwag mong hayaan na mawala sa'yo, okay? Saad niya sa anak. Sorry po, mama. Hindi ko rin po kasi napansin. Sagot naman ang anak niya. Kinabit niya ng pendant sa kwintas saka ay kinabit sa leg ng anak. Aalisin niya na sana ang paningin niya doon nang mas lalo siyang mapatitig sa pendant. Naalala niya ang pendant ng boss niya. Sa nakita niya, alam niyang may kulang sa pendant ng boss niya at ganoon din sa pendant ng anak niya. Pero napailing din si Amor sa iniisip niya. Imposible namang si Ashton ang nagmamayari ng pendant na takuha niya noong gabing yon gayong isang matang ng lalaki na kasama niya sa isang gabi. Hindi niya sinadyang kunin ang pendant dahil nakita niya lang ito nakasabit sa gulo-gulo niyang buhok habang naghihintay siya sa waiting area ng inoperahan ng kapatid niya. Samantala,
Salubong pa rin ang kilid ni Ashton nang pumasok si Chairman Del Rio sa office nito. Napapailing na lamang si Chairman habang pinagmamasdan niya ang apo niya. Bata pa ito pero tutok-tutok na sa trabaho at responsibilidad niya sa kumpanya. Pero walang panahon para bumuo ng sarili niyang pamilya. You're too busy para hindi mo malang maramdaman ang pagpasok ko. Agaw atensyong wika ng lolo niya. Mabilis na napatingala si Ashton. Inayos niyang sarili niya. Lo, what are you doing here? Gulat pa niyang tanong dahil bihira namang bumisita sa kanyang lolo niya. Sakalang ito bibisita kapag may kailangan siya o bibilit na naman niya ang gusto niya. Masyado kang abala sa buhay mo at sa pagpapatakbo ng kumpanya natin. Naiisip mo man lang bang mag-unwind kahit sandali lang? Hindi kita inaobligang akohin mong lahat ng gawain dito sa kumpanya. Baka nakakalimutan mo, may mga empleyado ka para gawin ang lahat ng yan, Ashton. Gusto ko lang matapos sa maaga mga gawain ko, lo. Anyways, what do you need? What brings you here? Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ng chairman at hindi yun nagugustuhan ni Ashton. Kailan mo ba ako pakinggan, Ashton? Hanggang kailan kita pipilitin sa gusto ko para sa'yo? Matanda na ako, di natin alam na baka anumang oras, tigok na ako. Hanggang ngayon pa rin ba nag-iisip ka? Abay, kailan mo babalak bumuo ng sarili mong pamilya? Kapag patay na ba ako? Ito na naman ang pamimilit sa kanya ng lolo niya. Ano ba ang hindi niya maintindihan sa mga sinabi ni Ashton nitong mga nakaraang buwan? Hindi pa siya handang magkaroon ng sariling pamilya niya. Ilang beses ba niyang sasabihin na darating din sila sa bagay na yon? Lo, alam mo naman kung gaano pa karaming ginagawa ko. Hindi ko alam kung magagawa ko bang obligasyon ko sa magiging asawa ko kung ngayon pa lang na nasa pagtatrabaho ko ang buong atensyon ko. Grandpa, please listen to me. I don't want to force myself to marry someone or my fiancé dahil gusto ko I'm fully ready for that thing. Kailan ka pa ba magiging handa? Pataas ang edad mo, Ashton, at hindi pa baba. If you don't want to listen to me, then I don't have a choice but to give to Rico the management of the mall. Ines na hinampas ni Ashton ang lamesa niya, pero hindi nagpatinag ang lolo niya, ni hindi nga man lang ito kumurap. Kunot na ang noon ni Ashton at pinipigilan niya na naman ang sarili niyang hindi magalit sa lolo niya. Don't you dare do that, Chairman. Alam niyo kung gaano ka-importante sa akin ang mall na yon. Of all the happy memories with my family, nandun at hindi ako makakapayag na kay Rico niyo lang ibibigay management ng mall. Rico is just my half-brother. Anak lang siya sa labas si Daddy. Kalmahin man niya ang sarili niya pero hindi pa rin niya mapigilan, lalo na kung usapang management ng mall. Kaya nga kung ayaw mong sa kanya ko ibigay yon, then listen to me. Wala akong pakialam kung sinong babaeng mabuntis mo. Just give me a grandson bago pa ako mawala sa mundong to. I just want to make sure that you're having a family before I leave this world. Mary Catherine Ashton. Pinal na saad ni Chairman, saka ito tumayo at lumabas na ng office ni Ashton. Kailan ba talagang ipilit sa kanyang pagpapakasal? Wala na ba siyang kalayaan o karapatan na gawin ang bagay na yon ayon sa kagustuhan niya? Naiintindihan niya ang gusto ng lolo niya. Gusto lang ni Chairman na masaksihan na bumuo ng sarili niyang pamilya si Ashton. Pero sa ngayon hindi pa siya handa. Buisit? Ines pa niyang saad. Napaharap lang siya sa bintana niya habang nakapamewang ang dalawa niyang kamay. Pakakasalan niya si Catherine? Wala namang masama kung pakakasalan niya si Catherine dahil ilang taon naman na silang engaged pero hindi pa niya nakikita ang sarili niyang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Ashton. How he wished na sana nagkaroon ng alam siya ng anak para tigilan na siya ng lolo niya. Alam niya naman na isang apo lang ang gusto ng lolo niya. Kung pwede lang sanang may lumitaw na anak niya pero alam niya, imposible. Abala naman si Amor na binubuklat ang mga papeles na nasa table niya. Nang tumunog ang alarm niya, tinignan niya ang schedule ng boss niya. Nag-set siya ng alarm sa bawat schedule ng boss niya dahil baka mayari siya kapag nakalimutan niya ipaalala ang mga dapat niyang gawin sa maghapon. Iniwan na muna niyang gawain niya sa kanya din lang report, saka siya nagtungo sa office ng boss niya. Hindi pa lang siya kumakatok, rinig niya na kaagad ang malakas sa sigaw ng boss niya. Napabuntong hininga na lamang si Amor pero hindi siya pwedeng umatras dahil siya ang mawala ng trabaho kapag nagkataon. Pumasok na siya sa loob, nanatili na muna siya sa gilid. Sinabi ko na sa inyong gawin ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. How many times do I have to tell you that? Don't tell me na hanggang ngayon hindi nyo pa rin natatapos sa mga report nyo. Galit niyang sigaw sa mga ito. Pero nakayuko lang silang tatlo. Mga inutil. Finish it until afternoon dahil kung hindi, huwag na huwag na kayong babalik dito bukas dahil ayoko na makita pa ang mga pagmumukha ninyo. May diin niyang saad. Mabilis tumango ang mga empleyado niya saka nagmamadaling lumabas. Tinignan ni Amor si Ashton at mukhang stress na stress nito sa buhay. Nakaupo na si Ashton pero nakapikit ang mga mata niya na tila ba kinakalmang sarili niya. Excuse me, sir. Agaw atensyong wika ni Amor. What? What do you need? Sigaw niya rito.
Inis na ganoon ni Ashton ang buhok niya dahil sa dami na nagpupunta sa office niya ngayon. Halos hindi niya na alam ang uunahin niya tapos dumagdag pa sa isipan niya ang sinabi ng lolo niya. Pakiramdam niya buhat-buhat niya ang buong mundo. Hindi na siya makapag-focus sa mga ginagawa niya dahil lang ibabaw ang sinabi ng lolo niya. Ayaw niyang ibigay kay Rico management ng mall dahil kung meron man dapat mamuno doon, siya lang. Wala nang iba. I'm sorry sir, may meeting po kasi ako ngayon with your international business partners. Ito na rin po yung report na pinagpagawa niyo po sa akin. Mahinang saan niya more. Pinipilit niyang hindi manginig ang tinig niya dahil talagang natatakot siya sa boss niya. Napailing na lang si Ashton at tinilot niya ang sentido niya dahil nakalibutan niyang sekretary nga pala niya si Amor. Just put it here. Turo niya sa table niya kaya dahan-dahan lumapit si Amor at ibinaba ang report niya. Bahagyasin niyo mo ko para magbigay galang sa kasi tumalikod. Bubuksan niya na sanang pintuan ang tawagan siya ni Ashton. You will come with me. Tanging wika ni Ashton. Napakunot ng noo si Amor dahil saan siya sasama? Kinuha na ni Ashton ang coat niya sa kasi na unang lumabas. Sumunod naman si Amor na gulong-gulo. Halos lakad-takpong ginagawa ni Amor dahil sa bilis maglakad ni Ashton. Paglabas nila ng kumpanya, may naghihintay naman na manapakagandang sasakyan sa harapan. Napahinto na lang si Amor, saka nakatingin sa taxi o tricycle na pwede niyang sakyan para sundan ang boss niya. Nabili na sa kanya lahat ni Miss Fiona ang mga ayaw at tapat at itapat gawin ni Amor sa boss nila at isa doon wag siyang sasabay dito kahit nasa isang lugar lang ang pupuntahan nila. Ayaw na ayaw ng boss nila na may iba siyang kasama sa sasakyan niya. Akmang aalis na sana si Amor dahil may paparating na taxi nang mapahinto siya. Where do you think you're going? Malamig na tanong ni Ashton sa kanya. Naguguluhan namang itinuro ni Amor ang taxi. Sasakay na po sa taxi para makasunod na po sa inyo. Sagot niya naman. Tilingnan ni Ashton ang taxi sa kabinalik din kay Amor. Sumabay ka na sa akin para mabilis hindi yung ikaw ang paghihintayin ko sa entrance, stupid woman. Saan niya rito sa kanya tinilikuran si Amor at sumakay na ng kotse niya. Napataas ang kilay si Amor. Saka tilingnan ng driver ng boss nila na nagtataka rin sa sinabi ng boss nila. Nakatingin ang ilang mga empleyado na nasa loob sa pwesto nila, Amor. Sumakay ka na miss dahil pareho nating di magugustuhan kapag nagalit na naman siya. Saad ng driver ni Ashton. Pinagbuksan na ni Mang Pasing ang pintuan kung saan ako po ang boss nila. Napanunok na lang si Amor dahil parang di niya kaya makatabi ang boss nila sa iisang upuan. Halos hindi naman na pinikit ang mga nanonood sa kanila mula sa loob ang mga mata nila dahil naghihintay sila sa mangyayari sa labas. Humugot ng malalim na buntong hininga si Amor, saka siya tipid ng umiti kay Mang Pasing bago siya tuluyang pumasok sa loob. Totoo ba talagang nakikita ko? Pinasakay ni Sir ang bagong sekretary sa sasakyan niya. For real? Hindi makapaniwalang wika ng babaeng nasa front desk. Nakikinig naman sa kanyang ilang mga empleyado. Pare-pareho lang tayo na nakikita at hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba talaga. Si Sir ba talaga yon? Pare-pareho lang tayo. Simula nang magtrabaho ko rito kahit sino sa mga naging sekretary niya, wala siyang pinasakay na sasakyan niya. Sa kabalita ko, bago pa lang yung sekretary niya ngayon, pagdadaldalan pa nila. Masyado naman kayong judgmental, baka naman nagmamadali lang si sir kaya pinasakay niya na rin para hindi nahintay niyang bago yung sekretary. Tsaka malay mo mahalagang lakad niya ngayon. Sambit pa ng isang babae. Patuloy nilang pinag-uusapan ko nung nakita nila kahit na nawala na mga ito sa paningin nila. Masyado lang kasi silang naninibago dahil alam nilang lahat kung gaano kaya ng boss nila na may pinagpapasakay siya sa kahit anong sasakyan niya. Kung ikaw ang sekretary niya, dapat sumunod na sa kanya sa ibang sasakyan. Tahimik lamang si Amor. Pinagsalikop niya ang mga kamay niya. Ramdam niya rin ang pagpapawis ng mga palad niya kahit na malakas naman ang aircon sa loob ng sasakyan. Sa gilid ng mga mata niya, tinitingnan ng boss nila. Tutok na nakatingin sa napakalaki niyang iPad. Napatingin si Amor sa mirror nang mapansin niyang nakatingin sa kanyang driver at napakibit balikat pa ito dahil hanggang ngayon nagtataka siya kung bakit ito pa nagsabi sa bagay ng sekretary na sumakay na nasa sasakyan niya. Hindi tinangkang lingonin ni Amor ang boss nila dahil pakiramdam niya sinusunog na siya sa kinaupuan niya. Hindi nga niya tinangkang gumalaw dahil pakiramdam niya kapag gumalaw siya isang malaking kasalanan na iyon. Ramdam niya na rin ang panunuyo na nalamunan niya, kakalunok niya. Sino ba naman kasing hindi kakabahan kung ang lapit-lapit niya sa boss nila? Nang makarating sila sa isang hotel, mabilis umikot ang driver para pagbuksan ng pintuan si Ashton. Buwaba na rin si Amor at sumunod kay Ashton. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad nila hanggang sa makarating na sila sa restaurant sa hotel kung saan may ilang mga foreigner na naghihintay sa kanya. Tahimik lang na nagte-take note si Amor sa lahat ng mga pinagmimitingan nila. Seryoso siya nakatingin sa papel niya habang ang isang binatang foreigner titig na titig kay Amor.
Pansin niya ni Ashton kaya nilingon ni Ashton ang sekretary niya. Mabuti na lamang nakataon lang atensyon ni Amor. Sa isinusulat niya, dalang pinakaya ni Ashton ay ang nagkakaroon ng affair o mga sekretary niya sa mga business partners niya o lalong-lalo na sa kanya. Matapos ng pag-meeting nila, napahilot si Ashton ang sentido niya nang sila lamang naiiwan. Uminom po muna kayo ng tubig, sir. Iniabot ni Amor ang malamig na tubig pero inilingan siya ni Ashton. Pansin ni Amor ang paglandas ng luha sa pisngi ni Ashton kaya napakulot siya na noo. Why is he crying? Ano ang gagawin ni Ashton ngayong minamadali siya ng kanyang lolo para magkaroon ng sariling pamilya? Bakit nga kaya ito lumuluha? Are you okay, sir? Tanong ni Amor kay Ashton. Bakas ang pag-alala dahil sa biglang paglandas sa mga luha ni Ashton. Why do you care anyway? Masungit na naman na tanong ni Ashton kaya bagyang nakagat ni Amor ang pang-ibaba niyang labi. Ikaw na nga magmamalasakit, ikaw pa tumagbumukhang nangyayalam. Maybe I can help po. Magalang pa rin naman yung sagot dito. Pero hilaw siyang tinawanan ng boss niya. Ano bang magagawa mo sa pagsakit ng ulo ko na ang sakit niya ay nasa pagitan ng ilong ko? Tell me, how can you get rid of my headache? Tanong pa nito. Naiiko naman ni Amor ang ulo niya. See? Huwag kang nagmamagaling na para bang kaya mong tumulong sa lahat ng oras. Dagdag pa ni Ashton. Nang maalala naman ni Amor na palagi niyang dalang Vicks niya, kinuha niya yun sa bulsa niya at kumuha ng kaunti. Hayaan niyo pong lagyan ko nito ang noon niyo. Baka kaginhawa po kayo dito dahil ito po ang palagi kong gamit kapag sinasaktan ako ng ulo, lalo na po kung sa pagitan niyo ng ilong natin nagmumula. Akmasa nang lalapit si Amor kay Ashton nang pigilan siya ni Ashton. Don't you dare to put that thing in my head. Huwag mong ipapantay ang mga ginagamit mo sa akin dahil baka kulang pa ang panghabang buhay mo pagtatrabaho kapag may nangyari sa akin dahil sa paglagay mo ng ginagamit mo sa katawan mo. Masungit pa rin niyang saad, kaya tinago na lang ulit ni Amor ang Vicks niya at bahagyang yumuko. Pasensya na po, sir. Hingi tawad niyan, wika. Tumayo naman na si Ashton at tauna nang umalis. Inayos naman na ni Amor ang mga ilang papeles sa lamesa. Nang matapos siya, sumunod na rin siya sa labas pero hindi niya na makita sa sasakyan ng boss niya kaya napabuntong hininga na lamang siya. Hindi niya talaga ito maintindihan. Hindi niya mabasa ang ugali nito. Sadya ba talagang masungit siya? O may titago man lang ba itong kabaitan sa kailaliman ng puso niya? Pakiramdam kasi ni Amor may dahilan kung bakit palaging masungit ang boss niya. Imposible naman kasing bigla na lang magiging masungit ang isang tao nang wala man lang dahilan. Nag-abang na lang si Amor ng tricycle para makabalik siya ng kumpanya. Mukhang kailangan niyang sanayin ang sarili niyang magbulsa na extra money, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kung isasakay ka man ng isang Ashton papunta, pero pag-uwi hindi ka na sigurado. Ilang minuto pa siya naghintay dahil ang ibang tricycle na pinapara niya, pang local lang. Wala siya natsutsyempihan na pang long distance. May jeep man lang ba rito? Tanong pa niya. Di pa naman siya masyadong pamilyar sa lugar. Alam niyang ang mga jeep ng iba't ibang destinasyon. Eh di pa naman niya alam baka bigla na lang siya ibaba sa lugar na hindi niya alam. Kaya gusto niya yung isang sakayan lang. Nang makaabang siya ng tricycle, nawilin siyang ihatid sa nasabi niyang lugar. Kumasamakay na siya. Ilang minuto rin ang binyahe nila bago siya makarating ng kumpanya. Halos makahinga siya na maluwag nang dumampi na sa balat niya ang malamig na paligid dahil init na init na siya sa labas. Hoy babae, saan ka galing? Tanong ni Danica sa kanya na magkasalubong sila. Sinamahan ko si Sir Ashton. Sagot niya naman bakas pa ang pagod sa kanya. Napakunot naman ang noo si Danica. Kahit ngayon sa buong building. Pero bakit mag-isa ka na lang bumalik? Kanina pa bumalik si Sir Ashton pero bakit ngayon ka lang? Kalat na kalat kaya sa building na sinakay ka niya sa sasakyan niya na ngayon niya lang ginawa? Napakamot na lamang si Amar sa noo niya. Lahat na lang ba talaga bibigyan nila ng meaning? Ganon siguro talagang ugali niya. Hindi mo maintindihan. Ewan ba naman ako dun? Sige na, kailangan ko pang ito doon sa office niya at baka kasi kanina pa yun nandyan. Naghihintay eh. Mabuti pa nga siguro. Umalis naman na si Amar at tumiretso na sa office ni Ashton. Magsasalita sana siya na makitignan ng sandal sa swivel chair niya habang nakapikit ang mga mata niya. Hanggang sa pagtulog niya rin ba, sa lubong ang kilay niya? Dahan-dahan lang naglakad si Amar palapit sa table ni Ashton at ibinaba ang mga papeles. Tinitigan niya ang gwapo mukha ng boss. Pansin niya naman ang dahan-dahan na paglandas ng luha nito sa kanya. Napabuntong hininga si Amor. Siguradong masakit talaga ang noon ng boss niya. Nalas na yun. Yung sakit nagmumula sa pagitan ng ilong o sa gilid ng mga mata. Kinuha ni Amor ang daladala niyang Vicks saka siya nagtungo sa likod ng boss niya. Hindi niya naalintana kung magagalit ba ito o hindi. Mukha namang mahimbing ng tulog. Kumuha ng kaunti si Amor saka nilagay sa noon ni Ashton. Maingat na rin itong hinilot-hilot para kahit papaano makaramdam ng ginhawa ang boss niya.
Mukhang mahimbing ng tulog ng boss niya dahil hindi niya nararamdaman pa ang ginagawa sa kanya ni Amor. Hindi ko alam kung bakit ko ba ito ay ginagawa sa taong katulad mo eh. Mahina pang wika ni Amor sa sarili niya. Matapos niyang gawin yun, umalis na rin siya. Bumalik na siya sa tabi ni Danica at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Sa tingin ko, kailangan mo mag-ingat. Parang mas malala pa ng college natin ang mga babae dito sa kumpanya eh. Ikaw ba naman gawing topic sa buong oras dahil lang sa sinakay ka ni Sir sa sakyan niya? Wala ko makitang masama sa ginawa ni Sir Ashton. Pero bakit ang ibigdal nun sa kanilang lahat? Bulong ni Danica. Sa sobrang hina, parang di mo na marinig. Mabuti na lamang malakas ang pandinig ni Amor. Dahil siguro bago sa paningin nila? Patanong namang sagot ni Amor. Pero kahit na, wala namang masama doon lalo pat sekretarya kanya eh. Basta mag-iingat ka na lang dahil kahit konting dikit mo lang yata kay Sir, big deal na yun. Daldal pa ni Danica saka siya bumalik sa trabaho niya. Nilibot naman ni Amor ang paningin niya at pansin niya ang mabilis sa pag-iwas ang tingin sa kanya ng mga kababaihan. Hindi na lang yun binigyan pa ng pansin dahil may sarili siyang buhay na kailangan niyang isipin. Wala na siyang oras para sa landi dahil kung gagawin man ngayon, bibigay na lang niya ang buong oras niya sa anak at kapatid niya. Lumipas ang isang oras, pumasok si Catherine sa office ni Ashton. Nakahalo-kipipito at nanatiling nakapikit ang mga mata niya. Are you okay? Hindi ka naman natutulog sa opisina mo ah. Malambing niyang sambit habang nakalagay sa table ni Ashton ang daladala niyang merienda. Dara nagsalubong ang mga kilay ni Ashton nang marinig niyang ingay sa office niya. Bahaga siyang gumalaw at tilingnan kung sino naman ang nasa opisina niya. Napabuntuhan niya lang siya nang si Catherine ang makita niya. What are you doing here? Paos niyang tanong sa dalaga. Napahilot siya sa sandido niya at ramdam niyang nakaginhawa siya. What's in your head? Kurot noong kanong ni Catherine nang makita niya ang kintab sa noo ni Ashton. Hinawakan naman niya ni Ashton at napakunot na lang din siya nang mahawakan niya malagkit na bagay sa noo niya. What is that? Inawakan ni Catherine ang Vicks na nasa noo pa ni Ashton. Bumakas ang panidiri sa mukha niya dahil sa lagkit nito. Kinuha ni Ashton ang tissue sa table niya sa kanya yun pinunasan. Hindi niya alam kung anong nasa noo niya. Ayaw na ayaw pa naman niyang hinahawakan siya ng kusino lang, lalo ng paglalagay ng mga bagay na kung ano-ano sa katawan niya. What are you doing? Blankong tanong ni Ashton ang buksan ni Catherine ang isang computer na nakakonek sa CCTV ng kwarto ni Ashton. Kung sino man ang nalakas ng loob, nalagyan ka ng kung anong bagay dyan sa noo mo? Humanda talaga siya sa akin. Inis na saan ni Catherine habang hinihintay niya ang pagbukas ng computer. Pinunasan pa ni Ashton ang nasa noo niya. Who is this girl? Tanong pa ni Catherine na makita niya ang kuha ng CCTV. Tinignan naman niya ni Ashton at kita niya si Amor na siya naglagay ng Vicks sa noo niya na may kasamang mainit na paghilot. Salubong lang ang mga kilay ni Ashton. Who is this girl? She is trying to seduce you. Sigaw pa ni Catherine. Excuse me po, sir. Agaw atensyon sa na isang babae kaya napatingin si Ashton at si Catherine sa pintuan. Nag-usok naman ang ilong ni Catherine na makita niya na si Amor. Mabilis na itong nilapitan at malakas sa sinampal. Nagulat naman si Amor kaya hindi siya kagad nakagalaw. Catherine! Sigaw ni Ashton kay Catherine dahil sa ginawa niyang pagsampal sa sekretary niya. Who do you think you are para hawakan si Ashton at tagilan ko anong gamit mong noon niya? Paano kung nagkaroon ng epekto yun sa balat niya? Paano kung nagkasakit siya o nasirang mukha niya dahil sa kabubuhan mo? Galit na wika ni Catherine. Wala namang maintindihan si Amor sa sinasabi ni Catherine. Tiningnan ni Amor si Ashton na nakatayo lang habang nakatingin sa kanya. Naalala naman ni Amor na nilagyan nga pala niya ng Vicks ang noo ni Ashton. Answer me! Sigaw pa ni Catherine kaya bahagyang tumangwa si Amor. Pasensya na po kayo ma'am. Di ko naman po intensyon na saktan si Sir Ashton. Masakit po kasi ang ulo niya kanina kaya po lumuluha siya dahil nasa pagitan po ng ilong niya nagmumula ang sakit. Nilagyan ko lang po siya ng Vicks para makaramdam po siya ng ginhawa. Yun lang po ang gusto kong gawin at wala po akong intensyon o balak na saktan siya. Nakayuko niyang wika. Akma pa sanang sasampalin ni Catherine si Amor nang pigilan na siya ni Ashton. This is enough, Catherine. Pagpipigil ni Ashton pero hilaw na tumawa si Catherine. Enough? Ako pa ang pahihintuin mo gayong she is trying to seduce you. Mabilis namang iniangat ni Amor ang ulo niya at umiling. Naku po, hindi po pumasok sa isipan ko yun. Wala po akong balak na gawin yun. Pagtatanggi niya naman. Hindi lang ikaw ang babaeng sinubukang hawakan ng fiancé ko. Kaya kilala at alam ko na ang ikot ng mga bituka niyo. Gold digger? Umiling naman si Amor sa kanya tinignan si Ashton. Hindi totoo kung ano man ang binibintang sa kanya ni Catherine. Tama na, Catherine. She's just trying to help me.
Hindi makapaniwala nilingon ni Catherine si Ashton dahil ngayon lang, ngayong araw na ito, ipinagtanggol ni Ashton ang sekretary niya at kailan pa siya tumanggap ng tulong mula sa ibang tao? Take note, his new secretary. Ito na yata ang kauna-unahan na may pinagtatanggol o may kinakampihan si Ashton. Knowing him, na ayaw-ayaw na niyang hinahawakan siya o nilalandi siya o kung sino man ang mga business partners niya. What? Hindi makapaniwala ang sambit ni Catherine. Catherine, enough with this shit. I ordered her lady to get rid of my headache and as my secretary, ginawa niya lang iniutos ko sa kanya. Kailan mo pa hinayaan isang taon hawakan ka, Ashton? And what do you think you're doing now? Ipagtatanggol mong katulad niya? Galit pa rin niyang saan. Nakayoko na lang si Amor. Kung alam lang sana niyang nandito ang fiancé ng boss niya, di na lang sana muna inihatid ang mga papeles. I am not taking her side nor kinakampihan like what you said, Catherine. I just want to rest pero hindi ko magawa dahil sa ingay mo. I am peacefully sleeping pero ginambala mo yun and now, kung ayaw mong tinimigil sa kababunganga mo, leave. Leave my office and leave me alone. May diin saan ni Ashton, kaya natahimik na lang si Catherine at inis na tinignan si Amor. Matagal na tayong engaged, Ashton, but you never sleep in your office. Kaya ang akala ko nakapikit ka lang kanina. Malumanan niya namang saad. I'm still human, Catherine. Napapagod at kailangan ding matulog. Now leave us alone. Nandaki ang mata ni Catherine dahil siya pa ang pinapaalis ni Ashton. Bakit ako pang pinapaalis mo? Bakit hindi ang babaeng yan? Turo niya kay Amor. It's because I need her. Habang ikaw, wala akong kailangan sa'yo. Diretsahan niyang wika na malas lalong kinainis ni Catherine. Nakatitig si Danica sa bahagyang namumulang pisngi ni Amor. Bakas na bakas yon dahil maputi siya. Bakit namumulang pisngi mo? Sinampal ka ba? Hindi niya na napigilang tanong dito. Hinawakan naman ni Amor ang pisngi niya sa kasiya umiling at tinawanan si Danica. Ano ka ba? Sino naman sanang sasampal sa akin dito? Kung ano-anong iniisip mo? Pagtatanggi niya. Kung ganoon anong nangyari dyan sa mukha mo ha? Huwag mo nalang pansinin. Gawa lang yan dahil sa init kanina sa labas. Para mang bago pa sa'yo na makita ang balat ko kapag namumula, sagot niya. Napatango naman si Danica dahil ganun talaga minsan si Amor kapag naibababad siya sa init pero para kasing iba kapag namumula si Amor. Napabuntong hininga naman si Amor dahil talaga nag-iinit ang pisngi niya sa pagsampal ni Catherine. Bakit pa kasi ang kulit ng ulo niya? Binabalaan na nga siya kanina ni Ashton pero ginawa pa rin niya habang tulog pa ito. Napailing na lang si Amor sa sarili niya. Bakit ba kasi hindi siya makatiis? Ano pa bang pakialam niya kung sinasaktan ng ulong boss niya? Napailing naman si Fred at Kayden. Habang nakatingin sila kay Ashton, bakas ang stress sa mukha niya. Mukhang problemado pa rin ang gusto ng lolo niya para sa kanya. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon, nagdadalawang isip ka pa rin. Hindi mo pa mapagbibigyan ng lolo mo? Nakangit tayong wika ni Fred. Habang nakatingin siya kay Ashton. What do you want me to do? Marry Catherine? Is that the best choice? Nakataas naman ang kilid ni Ashton sa tanong ng kaibigan. Ano ba kasing ayaw mo kay Catherine? She is tall and beautiful din naman na. Sabat din ni Kayden. Maybe her attitude? Patanong at pabirong saan ni Fred. Hindi niya mapigilang di matawa dahil sa problemang iniisip ng kaibigan niya. Akalain mo nga naman pati ang pagpapakasal at pagkakaroon niya ng sarili niyang pamilya ay paproblemahin pa niya. Baka paghihintay pa naman siguro sa chairman? 2 years na kayong engaged ni Catherine. At nakapaghintay naman siya. Siguro naman makapaghihintay pa siya if you're not yet ready. Seryosong wika ni Kayden pero inilingan siya ni Ashton. He is going to give the management of the mall kay Rico kapag di ko pala ibigay ang gusto niya ngayong taon. Kainis! Frustrated niyang wika kaya nagkatinginan si Fred at Kayden. Umayos na ng upo si Fred at naging seryoso na rin ang mukha niya. Is he really serious about that? Alam naman ng chairman kung gaano kahalaga sa iyong mall, diba? Saad ni Fred. Wala silang ibang narinig na iba kay Ashton maliban sa pagbuntong hininga nito. He is really serious. If that's so, what's your plan? Dagdag ni Fred. I don't know. Sagot ni Ashton dahil maging siya'y gulong-gulo na rin. Ayaw niyang magpadalas-dalas sa mga desisyon niya, lalo na sa pagpapakasal dahil alam niya habang buhay niya nang dadalhin yon. Minsan lang kasal at sagrado. Ginagalang pa rin naman niya yun at gusto niyang ikasal lang na isang beses. Alam mo, di naman sana yung malaking problema sa'yo ngayon eh. Kung hindi ka lang puro trabaho, subukan mo rin kayang lumabas paminsan-minsan at pakipagkita sa ibang babae. Malay mo, in that way, mahanap ang babaeng gusto mong mapangasawa. Suggestion ni Kayden. Napahilot na lang si Ashton sa sentido niya dahil kahit anong sabihin ng mga kaibigan niya o isuggest sa kanya, wala siya nagugustuhan gawin niya o magandang solusyon. Kilala niya ang lolo niya. Kapag sinabi nitong gagawin niya talagang isang bagay, gagawin niya talaga yon.
Ayaw niyang ibigay sa half-brother niya ang management ng mall. Hindi yun po pwede at hindi niya yun nahayaang mangyari. Napakibit balikat na lang si Kayden at Fred sa isa't isa dahil talagang bakas na bakas sa mukha ni Ashton ang malaking problema. Ayos ka lang? Tanong na naman ni Danica kay Amor dahil natutulala ito. Tumango naman si Amor sa kainayos ng mga papeles na hawak-hawak niya. Ayos lang ako. Si Ma'am Fiona ba nakita mo? Tanong niya sa kanilagay sa isang folder ang lahat ng mga papeles. Ang alam ko nasa finance department pa siya. Sagot naman ni Danica. Iahatid ko na lang sa kanya ito. Aniya na kinatungo na lang ni Danica. Lumabas na si Amor. Tinitignan niya ang mga papeles na hawak niya kung kumpleto na bang lahat ng yon. Kaya napasigaw na lang siya na madapa dahil napatid siya sa isang bagay. Tiningnan ni Amor ang babaeng nasa harapan niya. Bahagyang umupo si Catherine sa harapan ni Amor. Napabuntong hininga na lang si Amor dahil alam niya si Catherine na may kagagawan kung bakit siya napatid. Hindi ko gustong mukha mo, lalong hindi ko gustong umaligid ka kay Ashton. I don't care even if you are his secretary but you don't dare to seduce him. Dahil alam mo na kung ano ang kalalagyan mo. I can destroy your life and your family's life. Kaya kung ayaw mo may mangyaring gumapang ka sa hirap, sa itsura mong yan, ayusin mong pagtatrabaho mo. Pagbabanta niya kay Amor. Are you threatened? Lakas doob na tanong ni Amor. Naiinis siya sa babaeng nasa harapan niya, kahit na fiancé pa ito ng boss niya. Hindi lang kasi matiis na may mga taong handang maliitin at pagbantaan para lang sa napakaliit na bagay. Nagbumukha na ba siyang nangaakit ngayon kay Ashton? Masyadong praning ang mga katulad ni Catherine. Nanggigigil naman ang mga mata ni Catherine na nakatingin kay Amor dahil sa sinabi nito, I am not. Sa itsura mo yan at sa katayuan mo sa buhay, sa tingin mo, papatulan ka ni Ashton? O magtitreaten ako? Hell no! I am just giving you a warning kaya huwag mo nang subukan pa. Look! Pinipilit ni Amor kalmay ng sarili niya dahil pagod na siya sa trabaho niya sa buong maghapon. Tapos idadagdag pang fiancé ng boss niya para lang sa sinasabi nitong warning. Hindi ko nga sinusubukan nakitin si Ashton eh. But look, you look weird na. Gaya nga na sinabi mo sa itsura kong ito at sa katayuan ko sa buhay, imposibleng magustuhan ako ni sir. Kaya para saan pang pag-warning mo? Hindi mo ako kailangan warningan dahil wala naman akong balak na gawin ang iniisip mo. I am here to work, not to seduce a man like him. Mas lalo pang nandisik ang mga mata ni Catherine dahil sa paraan ni Amor ng pakikipag-usap sa kanya. Ang lakas ng loob mong titigan ako ng diretso sa mga mata ko at pagsalitaan ako ng mga ganyang bagay. Gusto mo bang maalis ka sa trabaho mo? Naibaba na lang ni Amor ang palingin niya, saka tumay na lang sa ibang direksyon. Hindi naman po kasi ako na-inform na bawal ka po palang tingnan. You are not my boss here, ma'am, Catherine, kundi ang fiancé niyo kaya aalis na ako sa trabaho ko kapag siya na po nagsabi. I'm tired for the whole day na puro trabaho, pero ito pang ginawa niyo sa mga inayos ko at pinagsunod-sunod kong mga papeles. Aniya sa Catherine na mga nagkalat na papeles sa sahig. Matapang ka ha? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Bukas na bukas, wala ka nang babalikan dito. Ako pa talagang hinaman mo? May diing saan ni Catherine. Saka siya tumayo tinakpan pa mga papeles na nagkalat na papakamot na lang si Amor sa batok dahil uumpisa niya naman ang mga papeles. Sinimulan niya ng pulutin ang mga iyon. Napaangat na lang siya ng tingin ng may tumulong sa kanya para pulutin ang mga papeles na iyon. Ngumiti naman sa kanya ang dalawang binata. You are his new secretary? Alam mo, hindi imposible magsalasay si Catherine, lalo na sa ganda mong yan. Nakangiting saan ni Fred? Mabilis na purot ang mga papeles saka tumay na rin si Amor sa dalawa. I like the way how you talked to her earlier. Tila natutuwa pang saan ni Kayden dahil napakinggan nila ang pag-uusap ni Catherine at Amor. Tipid lang nang umiti si Amor dahil niya naman kinila ang dalawang binatang nasa harapan niya. Maya-maya biglang napakunot ang loo si Fred habang nakatitig siya kay Amor. Have we met before? Tanong ni Fred sa kanya. Tilingnan ni Amor ng diretso si Fred pero wala siya paalala na may nakilala o may nakita siyang katulad niya. I don't think so, sir. Bagong lipat ng po ko dito sa Manila. Sagot naman ni Amor kaya napatango-tango na lang si Fred. Bahagyang yumuko si Amor to excuse herself. Pero nakasunod pa rin ang mga mata ni Fred kay Amor. Lahat na lang bala makita mong mga babae, nakita mo na? You're making them uncomfortable. Sambit ni Kayden sa kaibigan pero naipilig na lang ni Fred ang ulo niya. Feeling ko kasi nakita ko na siya dati pero hindi ko na maalala kung saan. Napairap at napailing na lamang si Kayden. Ano pa bang bago sa kaibigan lang si Fred? Kahit sino yata makita niya magagandang babae, sinasabihan niya kung nagkita na ba sila dati. Hey! Sigaw ni Fred kay Kayden ang iwan siya ng kaibigan. I am telling you the truth. Alam ko nakita ko na siya somewhere, hindi ko lang alam kung saan. Pagpapamilit nito. Haven't you heard what she said?
Bagong lipat lang siya dito sa Manila. Stop saying na lahat ng makita mong babae nakita mo na. Bakas ang ines sa boses ni Kaden. Basta pagdating sa babae, lahat na lang nakita na ni Fred. Masyado kasing babaero. Natatawa na lang si Fred sa tinig ng kaibigan niya. Minsan pang nilingon ni Fred ang pinanggalingan nila kahit hindi naman na makikita si Amor. Naipinig na lang niya ang ulo niya dahil baka nakita niya na nga lang kung saan si Amor. Matapos sa maghapon na iyon, tila bumalik ang lakas at sigla ng pangangatawa ni Amor nang salubungin siya ng anak niya. Ate, papaalam sana ako sa iyo na baka pwede kong ilabas si Gabriel bukas. May malapit lang naman ang mall dito eh. Nakakaboring na rin kasi kung nandito lang kami sa loob ng apartment. Sambit ni Kevin habang nagluluto siya na makakain nila sa kusina. Pwede po ba, mommy? Nagpakit pa ang anak niya na tila ba nakikiusap na payagan silang lumabas. Natawa na lang si Amor at pinaupo ang anak sa mga binti niya. Basta Kevin yung mga bilin ko ha, huwag kayo masyadong pumupunta kung saan saan dahil sa lawak ng Manila baka hindi mo alam kung paano bumalik. Ano ka ba ate? College na ako sa pasukan oh. Ginagawa mo naman akong bata pagdating sa directions eh. Saka isang sasakyan lang naman papuntang mall mula rito kaya hindi naman masyadong mahirap. Sagot naman ang kapatid niya. And how did you know? Ngayon ko lang naman nakapunta na Maynila dahil buong buhay mo sa Baler Aurora ka nang tumira. Uso ang Google Maps ate. Anas ni Kevin kaya mas natatawa si Amor. O sige, basta wag na kung san-san pupunta ha. Noted master. Sumaludo pang wika ni Kevin. Matapos silang kumain ng hapunan na natili pa sila sa sala habang karga-karga ni Amor ang tulog ng si Gabriel. Ate, pasensya ka na kung tatanungin kong tungkol dito ha. Matagal na rin kasing gumugulo sa isipan ko kung saan ka nakakuha ng pampaopera sa akin. Diretsong wika ni Kevin. Nang lingonin siya ni Amor, mabilis na iniwas si Kevin ang palingin niya sa ate niya. Matagal na nang gustong itanong sa ate niya ang tungkol doon pero nahihiya siya. Bahagya namang nagulat si Amor dahil halos mag-aapat na taon na ang nakalipas mula noon. Bakit mo natanong? Balik na tanong ni Amor. Biglang naging awkward ang paligid nilang dalawa. Curious lang po ako. Ayokong isipin na gumawa ka ng bagay na hindi mo gusto para lang iligtas ako. Hindi ko rin mapigilang di isipin na nabuo si Gabriel dahil sa akin para lang iligtas mo ko. Nakayokong sad ni Kevin habang nilalaro niya na ang mga daliri niya. Bahagya siyang tumawa para naman maging magaan ang presensya sa paligid nila. Pasensya ka na ate, kung ano-ano lang yata iniisip ko tungkol sa'yo. Pero kung ano man ang ginawa mo para lang iligtas ako, buong buhay ko ay pagpapasalamat yun sa'yo. Magpahinga ka na po at matulog ng maaga dahil papasok ka na naman bukas. Ako na magluluto ng kakainin mo bukas kaya huwag ka nang gumising na maaga. Tumayo na si Kevin, pumasok na sa kwarto niya. Napabuntong haningan na lang si Amor. Hindi niya naman pinagsasisihan kung anong ginawa nila ilang taon na nakakalipas dahil naigtas niya ang buhay ng kapatid niya. Dumating pa sa buhay niya ang anak niya. Part 4, Amor. Habang may mga inaayos sa papeles si Amor sa office ni Ashton, nakatitig sa kanya si Ashton. Salubong ang mga kilid ni Ashton na nakatitig sa sekretary niya. Gaya na nakasanayan niya, pinapaikot niya na naman sa mga daliri niya ang ballpen niya. Tinititigan niya ito mula sa mga mata niya. Saktong tangos ng inungatang malarosas na kulay ng labi nito. Have we met before? Biglang tanong ni Ashton kaya napangat ng tingin si Amor. Nilibot niya pa ang palingin niya sa buong kwarto dahil baka may iba pa silang kasama. Pero naibalik din niya ang palingin niya kay Ashton at tinuro niya ang sarili niya. Ako po bang kausap niyo sir? Paninigurado niya. May iba ka pa bang nakikitang kasama mo maliban sa akin? Masungit na naman itong tanong. Tiningnan ni Amor ang boss niya pero saan niya naman sana ito makikita? Bakit bang weird ng mga taong taga Maynila? Tatanungin kung nakita na ba sila dati. Bagong lipat lang po ako ng Manila sir nitong nakarang linggo lang, kaya imposible pong nakita na po tayo dati. Sagot niya naman saka iniwas ang palingin niya at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Nakakailang ang paraan ng pagtitig sa kanya ni Ashton. Pakiramdam kasi ni Amor tumatagos ang tingin sa kanya ng boss niya. Patuloy na nilalaro ni Ashton ang hawak-hawak niyang ballpen habang nakatitig pa rin kay Amor. Iba kasi ang pakiramdam niya sa dalagang nasa harapan niya. Para bang nakita na sila before, hindi lang matanda ni Ashton kung saan. Bihira lang siyang lumabas para mag-enjoy at sa pagkakaalala niya, ilang taon na nakalipas simula nang huli siyang lumabas kasama ng dalawa niyang kaibigan. Hindi maalis ni Ashton ang paningin niya sa tila ba napakasarap na labi ni Amor. Nalang sa tuwing kinakayot niya ito o binabasa gamit ang labi niya. Napailing na lang si Ashton ng ulo niya. Iniwas ang palingin kay Amor dahil sa kung ano-anong iniisip niya. Iniisip niya kung si Amor na lang kaya ang pakasalan niya at magkaroon silang dalawa ng kontrata. Ibibigay niyang lahat ng perang kailangan ni Amor pero inalas niya rin yun sa paningin niya dahil baka hindi lang siya magugustuhan ng lolo niya lalo na't walang wala si Amor na kayamanan ng pamilya nila.
Napabuntungan nila lamang si Ashton dahil napakarami na nga iniisip sa kumpanya, dumagdag pa ang pagkakaroon niya ng sarili niyang pamilya. Tumayo na si Ashton at sinuot ang coat niya. Wala ka munang papapasukin ng office ko. Stay here hanggang sa makabalik ako. Kung may naghanap man, then tell them that I have important appointments outside. Aniya saka lumabas na ng opisina niya. Tinignan naman ni Amor ang schedule ng boss niya kung may meeting ba ito ngayon. Medyo clear ang schedule niya dahil kung may ka-meeting man siya, ay mamaya pa naman yon sa hapon. Hindi na lang muna pinansin ni Amor ang boss dahil baka gusto niya lang mag-unwind saglit. Sa laki ba naman kasi ng hinahawakan niyang kumpanya? Pinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Pwede naman kasi itong tapusin sa cubicle niya. Ano ba kasi yung trip ng boss niya at gusto pang dito niya ito tapusin? Total, umalis naman na siya. Mababawasan na naramdaman niyang pagkailang. Ilang minutong lumipas nang may kumatok sa office ng boss niya. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ba niya yon o hindi, lalo pat wala naman dito ang boss niya. Nang sunod-sunod ang pagkatok dahil mukhang nakalak ang pintuan, tumayo na si Amor para buksan yon. Nagsalubong na lang ang mga kilay ni Catherine na makita niya si Amor. What are you doing here? At bakit nakalak ang pintuan? Are you planning something? Where's Ashton? Galit na namang tanong ni Catherine. Nilakihan na ni Amor ang pagkakabukas ng pintuan. Hinaya ang makapasok ang praning na fiancé ng boss niya. Where is he? Tanong niya na naman. Nang hindi niya makita ang taong gusto niyang makita. Umalis po siya kanina, ma'am. Malumanin na sagot ni Amor. At sinong kasama niya? Tili nagdududa niyang tanong. I don't know, ma'am. Umalis lang po siya. Bakit mo siya hinayang umalis na hindi mo alam kung saan siya pupunta? Pinipilit ni Amor na pakalmahin ang sarili niya. Hindi man lang ba ito marunong makipag-usap nang hindi sumisigaw sa kausap? Ma'am, hindi ko naman po responsibilidad na alamin lahat ng ginagawa niya sa buhay niya, lalo na po kung personal. Kung ang itatanong niyo po tungkol sa schedule niya, masasagot ko po yon, pero kung saan siya pumunta nang wala sa schedule niya, hindi ko na po alam yon. Hindi ba at kung tungkol sa personal niyang buhay, kayo po dapat na nakakaalam nun? Balik na tanong ni Amor, kaya mas lalo nang gagalaiti si Catherine sa kanya. Nilapitan ni Catherine si Amor, pero iniwas lang ni Amor ang palingin niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho niya sa kumpanyang ito dahil sa laki ng pasahod nila. Ayaw niyang gumawa ng bagay na ikaalis niya, kaya kung kailangan niyang timpihin, ang sarili niya gagawin niya. Hindi ko gustong tabas ang dila mo, lalo na ng mukha mo. Kapag may nalaman lang akong ginawa mo, hihiram ka ng mukha sa aso. Tandaan mo yan. Inis pa rin wika ni Catherine, saka lumabas na. Hanggang ngayon naiinis pa rin siya dahil kinausap niya si Ashton tungkol sa gusto niyang ipagtanggol si Amor at di siya piniyagal ng binata. Hindi niya tuloy maiwasang hindi magselos dahil ano bang meron kay Amor para hindi niya ito maalis. Pero kung sa bagay wala namang pakialam si Ashton sa mga bagay tungkol sa isang tao dahil ang mahalaga sa kanya, magawa nila ng maayos sa mga trabaho nila. Napapailing na lang si Amor at humugot ng malalim na buntong hininga. Calm down, Amor. Kailangan mo ang trabahong to at di ka pwedeng maalis. Aniya pa sa sarili dahil baka hindi niya may kalmang sarili niya at mapatulan niya pa ang fiancé ng boss niya. Uupo na sana ulit siya na mag-ring ang cellphone niya, kaya tinignan na muna niya yon. Napakunot na lang siya nanood dahil si Kevin ang tumatawag. Alam naman ng kapatid niyang oras pa ng trabaho niya sa mga ganitong oras. Sinagot niya na yon dahil hindi naman tatawag ang kapatid niya kung hindi importante. Ate, pwede mo ba kaming puntahan saglit, please? Bungad ka agad sa niya ni Kevin pagkasagot niya ng tawag. Bakit? Ano nangyari? Sasagutin ko lahat ng tanong mo mamaya kapag nandito ka na. Saglit lang ate ha, nandito kami sa isang mall. Del Rio Mall po yata ito. Wika ni Kevin saka binaba ang tawag. Kinakaba naman si Amor, lalo na tila natatakot ang boses ng kapatid niya. Hindi siya nagdalawang isip na umalis dahil mas mahalaga sa kanyang kapatid at ang anak niya. Baka kung ano pang mangyari sa kanila kapag di niya ito pinuntahan. Tell me, where did you get this? Sigaw na tanong ni Ashton kay Kevin. Nakayuko na si Kevin at buhat-buhat niya ang pamangkin niyang umiiyak na. Pasensya na po kayo sir, pero hindi ko po alam. Simula po nung isilang pamangkin ko, binigayin sa kanya ni ate. Natatakot na sagot ni Kevin. Inaalo niya ang pamangkin niyang umiiyak na dahil sa takot. Shh, tama na, mommy's coming. Pagpapatahan niya kay Gabriel. Bro, huwag mo naman takutin yung mga bata. Baka naman kasi pareho lang. Singit na ni Kaden dahil naaawa na siya sa kalagayan ng batang daladala ni Kevin. No, hindi ako pwede magkamali dahil ito yung kabiyak ng pendant ko na matagal ko nang hinahanap. Pagpapumilit pa rin wika ni Ashton dahil na makita niyang suot-suot ni Gabriel kanina, alam niyang ito ang pendant niyang matagal nang nawawala. Ilang taon niya na itong hinahanap at ngayon makikita niya sa isang bata? Ninako niyo ba ang pendant na to? Dahil kapag binenta niyo to kaya kaya ng buhay ng halaga niyang ilang taon. Seryosong wika ni Ashton kay Kevin.
Siguro nga po mahirap lang po kami, pero hindi po namin kayang gawin ang binibintang ninyo, sir. Kung ganun, bakit nasa inyo ito? Tol, calm down. Mas lalo mong tinatakot eh. Maawa ka naman sa batang kasama niya. Kanina pa umiyak dahil kinuma sa kanyang pendant. Pwede mo siyang tanungin ng maayos at kalmado, hindi yung kailangan mong sigawan. Pag-aawat na rin ni Fred dahil masyado nang sumusobra si Ashton. Naiintindihan naman nila ito dahil mahalaga kay Ashton ang pendant niya. Paano ko kakalma kung ang pendant ko na to, matagal ko nang hinahanap, nasa kanila lang pala? Baling ni Ashton sa mga kaibigan niya. Umalis siya ng kumpanya niya para naman makapag-unwind saglit. Pero hindi niya kalaing makikita niya si Gabriel. Suot-suot ang kabiyak na pendant niya. Madaling-madali naman si Amor na makababa siya ng sinakyan niya. Lakad-takbo pa siya para lang puntahan ang kapatid niya. Tilingnan niya ang map kung nasan banda ang kapatid niya. Dahil sinare ni Kevin ang location niya nang sa gayon, mabilis silang mahanap ng ate niya. Hindi maipaliwanag ni Amor ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya maiihi o matatay na siya dahil nag-aalala siya kung ano nangyari sa anak at kapatid niya. Na makita niya si Kevin nakaharap sa tatlong lalaki, mabilis niyang lapitan ang kapatid. Kevin! Tawag niya rito. Nabuhay naman ang loob si Kevin. Ate! Sagot niya rito. Kinuha ni Amor si Gabriel na umiiyak pa rin at tinapros ito sa likod. Nagtataka namang nakatayin si Fred, Kayden, at lalo na si Ashton ng si Amor ang makita niya. And what are you doing here? Biglang tanong ni Ashton kay Amor, kaya napalingon si Amor sa kanya. Nanlaki lang ang mga mata ni Amor dahil ang boss niya na ang makikita niya rito. Nakilala niya rin kaagad si Fred at Kayden. Sir? Gulat pa rin niyang saad dahil tumakas lang siya tapos nandito pa lang boss niya. Pinipilit niya kasi ate yung pendant ni Gabriel eh. Kinuha niya lang kasi bigla yung pendant kay Gabriel kaya umiyak si Gabriel sa gulat at sa sigaw niya asking about the pendant. Saad ni Kevin habang nagtatago na sa likod ng ate niya. Tinignan naman ni Amor ang kwintas ng anak pero hindi niya na ito suod. Umuwi na kayong dalawa. Ako nang bahala rito. O di kaya mamasyal na muna kayo dyan o idala mo sa arcade si Gabriel. Baling na muna ni Amor kay Kevin na ikinatango naman ni Kevin saka ito umalis. Sinundan na muna ni Amor ng tingin ang pag-alis ng kapatid niya kasamang anak niya bago niya hinarap ang boss niya. Pasensya na po kay sir kung nagpunta ako rito nang walang paalam. What is your relationship with them? Malamig na tanong ni Ashton. Pinutol pa ang sasabihin ni Amor. Napalunok naman si Amor. Di naman siguro masama kung malaman nilang may anak na siya dahil wala naman talagang mali doon. Kapatid ko si Kevin at aniya pa. Humugot pa ng malalim ang buntong hininga bago sinagot ang tanong ni Ashton. Anak ko po yung bata. What? Gulat na tanong ni Fred pero napatikim din siya. Isang beses pa lang nilang nakikita si Amart ang akala nila dalaga pa ito. Seryoso lang naman ang mukha ni Ashton. Wala na siyang pakialam kung kaano-ano ni Amart ang mga yon. Itinaas ni Ashton ang hawak-hawak ng kwintas na mabilis namang nakilala ni Amor. Akma sana yung kukunin ni Amor nang ilayo sa kanya iyon ni Ashton. Tell me, bakit nasa anak mo ang pendant ko? Si Amor naman nagtaka ngayon dahil paano naging pendant ng boss niya ang pendant ng anak niya. Baka nagkakamali lang po kayo sir dahil binigay ko yan sa kanya nang isilang ko siya sa mundong to, sagot niya. Mas lalo namang naguguluhan at nagtataka si Kayden at Fred. Alam nila ang tungkol sa pendant ni Ashton at ang pinagtataka nila, paano napunta iyon kay Amor? I am asking you, where did you get this pendant? Dahil kung ikaw ang nagbigay nito sa anak mo, alam mo kung saan ito nanggaling. Bakas ang galit sa tinig ni Ashton at ramdam niya ni Amor. Paano niya ba sasabihin kung paano niya nakuha ang pendant na iyon? Sasabihin niya bang sumabit ng ito sa buhok niya nang nakasama yun isang gabi? Pero ano na lang ang magiging tingin sa kanya ng mga taong nasa harapan niya ngayon kung yun ang isasagot niya? Answer me! It's from his father. Pikit matang sagot ni Amor. Para pa siyang hiningal sa pagsagot niya. Mabuti na lang walang masyadong tao sa pesa nila kaya hindi nila maaagaw ang atensyon ng mga ito. From his father? Nagtatakang tanong ni Fred saka tinignan si Ashton. Nagkaroon ka ba ng anak tapos nagka-amnesia ka? Tanong pa niya kay Ashton kaya matatalim ang tingin ni Ashton na nilingon ng kaibigan. What do you think about me, ha? I never gave my pendant to anyone. Sagot ni Ashton. Maging si Amor naguguluhan na dahil bakit ba ganun lang paghahabol ni Ashton sa pendant na iyon? Saka imposibleng si Ashton na nagmamayari ng pendant na nakuha niya na hindi sinasadya samantan na nakasama niya ng isang gabi. Hindi yan nakita ng mga gabing iyon si Ashton. Sa sobrang kaba niya wala na siyang maalala sa mga mukha ng mga nasa auction ng gabing iyon. Pero kahit na, imposibleng si Ashton na nagmamayari ng pendant. Who is his father? Talagang desidido si Ashton na malaman kung kanina talaga nagmula ang pendant na matagal niya nang hinahanap. Naiyoko ni Amor ang kanyang ulo at napailing. Paano yun sasagutin kung mismong siya hindi niya rin kilala ang tatay ng anak niya?
Kilala niya lang ito sa mukha at sa pangmatanda, ni hindi niya nga alam kung buhay pa ba ito ngayon eh. Hindi ko yun masasagot, sir. Tanging sagot ni Amor. You are protecting him, huh? If you don't want to tell it to me, then ako ang gagawa ng paraan to find him. And I will file a case against him kapag nalaman ko na he stole this from me. It's that what you want, sir? I am not protecting him dahil kahit ako hindi ko alam kung nasan siya. But please give back the necklace to me. Nakikiusap niyang wika. Pero nganisian lang siya ni Ashton. And do you think I'm gonna give this back to you? This pendant is important to me and as you can see, kapag pinagsama ko sila, nabubuo ang initial name ko inside. Napatango naman si Amor. Naintindihan niya kung mahalaga kay Ashton ang pendant pero mahalaga rin kasi sa kanya ang pendant na yun para sa anak niya. Yun lang ang tanging gamit na meron ng anak niya galing sa tunay nitong ama. At kapag dumating naman ang panahon na maghahanap o magtatanong si Gabriel tungkol sa ama niya, at least may patunay si Gabriel na siya ay anak ng kanyang ama kapag nahanap nila ito. Naiintindihan ko po sir, pero kung mahalaga sa inyong pendant na yan, mahalaga rin po yan sa anak ko. Malumani at nakikiusap pa rin sa ni Amor. Then I don't care. Pero ngayong nahanap ko ito sa katulad mo, I will never give this back to you. Kung ganun, wala rin akong pakialam kung sinong tao nagbigay sa inyo ng pendant na sinasabi ninyo. Hindi na rin mapigilan pa ni Amor na hindi sumigaw, kaya nag-DM ang bagang ni Ashton. Anong karapatan niya para sigawan siya na isang secretary lang? Kung mahalaga sa inyong pendant na yan, mahalaga din yan para sa anak ko. Sir, you don't even have the evidence na kinuha o ninako nga namin sa'yo pero kinukuha mo na sa amin. Sa lawak ng mundo, hindi posible magkaroon ng kaparehong pendant po. Alagkataon lang nakapareho lang kayo ng anak ko. Alam ko wala kayong pakialam sa anak ko pero sana naman maintindihan mo kung ano nararamdaman ko ngayon dahil alam ko importante rin sa iyong pendant. Ayaw mong ibalik sa akin yan dahil mahalaga sa inyo at sa tingin ninyo, ibibigay ko na lang din yan ng ganon kadali kung importante rin para sa akin yan. Natahimik si Ashton sa sigaw ni Amor. Naiyoko na lang ni Amor ang ulo niya. Hindi niya alam kung ano maging kahihinatnan niya pagkatapos ang pag-uusap nila ng boss niya at kung paano ito sigawan ngayon pero desidido siya na maibalik sa anak niya ang pendant. Give back the pendant to her, Ashton. She's right. Wala pa tayong patunin na sa'yo nga ang pendant na yan. Saka hindi nga naman imposible nagkapareho lang kayo. Singit na ni Fred. Ramdam niya ang bawat salitang sinasabi ni Amor. Parehong mahalaga sa kanilang pendant kaya pareho nilang hindi yun pakakawalan. Kung ang nagbibigay man yan sa'yo ay ang ama o ang ina mo, naintindihan kong mahalaga pa yan sa'yo pero sana maintindihan mo rin po si Sir ang anak ko dahil yan ang katangitaing gamit na meron sa mula sa ama niya. Malumanay ng wika ni Amor. Who is his father? Seryoso pa rin tanong ni Ashton kaya napabuntong hininga si Amor. Diretso niyang tinignan ang mga mata ni Ashton. I don't think I need to answer your question, sir. Diretso ang sagot ni Amor kaya bahagyang umangat ang labi ni Ashton. If you don't want to tell me who he is, I can't find him. Ani ang tinong ano lang si Amor. Hindi niya pipigilan ng boss niya kung yun ang gusto niyang gawin. Wala na akong pakialam doon, sir. Wika pa niya sa kanya inagaw ang kwintas na hawak-hawak ng boss niya. Tinalikuran niya na ang mga ito at nakasunod ang tingin sa kanya ng tatlong magkakaibigan. Tahimik lang si Fred at Kayden pero nagtataka rin. Is it really a coincidence? Tinapik ni Kayden ang likod ni Ashton. Naaaring pareho lang kayo. Nagkataon lang siguro, Ashton. Naintindihan ka namin kung hinahanap po pa rin ang pendant na bigay sa ni tita. Pero katulad mo, mahalaga rin yon para sa kanya. Hindi tama yung ginawa o kinilos mo. You are claiming what is not yours. You have no evidence na sa'yo ngayon. Naintindihan kita pero mali pa rin yung ginawa mo. Lalo pa nang hiklasin mo sa leg ng bata ang kwintas niya. Seryosong wika ni Kayden sa kanya inakit ang dalawa na bumalik na lang sa kumpanya. Tahimik na lang si Ashton at napagtanto niya rin naman na sinabi ni Kayden. They are right. Natakot niyang bata kanina. Nakabalik na si Amor sa kumpanya at di na siya magtataka kung mapapaalis na siya sa trabaho niya. Ang malas naman niya dahil wala pa siyang isang buwan sa trabaho niya tapos maaalis ka agad siya. Pinahirapan pa naman na makahanap ng trabaho ngayon dahil sa taas ng standards ng mga kumpanya. Tiningnan ni Amor ang pendant. Unang makita pa lang niya ang pendant ng boss niya, alam niyang pamilyar na iyon sa kanya. Sa unang tingin pa lang kasi manalaman mo may missing na pendant niya at kapag pinagsama mong pendant na nasa boss niya at ang hawak niya, mabubuo ang isang hugis. Tilingnan ni Amor ang laman ng loob ng pendant dahil may hidden pa iyon kapag binuksan mo ang parang pinakapintuan niya. Eh, basa niya sa letrang nakalagay sa loob. Ashton is his name. Saad niya? Pero pinilig din ni Amor ang ulo niya dahil imposible ang iniisip niya. Marinaw pa ang isipan niya noong gabing iyon. Kitang-kita niya kung sino nakabili sa kanya para sa isang gabi at isang matanda iyon. Inalala niya ang bawat haplos at bawat talik sa kanya ng lalaki na kasama niya sa isang hotel.
Nagtataka siya dahil mabango ito at ang hulma ng katawan ay nasa ibang iba para sa isang matanda. Imposible ang iniisip mo, amor. Kilabutan ka naman. Ani niya sa sarili dahil hindi niya ma-imagine na ang ama ng anak niya ay si Ashton. Napailing na lang si Amor at napabuntong hininga. Hihintay niya na lamang kung anong bibitaw ang desisyon ng boss niya. Alam niya hindi na rin niya nirespeto ang boss niya kanina. Nasigawan pa niya ito. Hindi niya na kasi napigilan ang sarili niya dahil sa pagpupumilit ng boss niya. Ramdam niyang mahalaga nga kay Ashton ang pendant. Paano kung konektado ang ama ni Gabriel at ni Ashton? Paano kung magkakilala pala silang dalawa? Hindi maiwasang hindi isipin yon ni Amor. Bigla siyang kinabahan sa isipin yon. Paano kung magkita sila ng ama ni Gabriel? Tapos ay malaman nitong tungkol sa anak nila. Paano kung kunin niya ang anak niya sa kanya? Sa isipin yon ni Amor nang hina mga tuhod niya, kaya naupo na muna siya sa sofa. Sa office siya ni Ashton dumiretso dahil doon niya naiwan ang mga trabaho niya. Napahilot lang si Amor sa sentido niya at ipinilig ang ulo niya. Ayaw niyang mag-isip na mag-isip. Napalingon lang siya sa pintuan nang pumasok ng boss niya, kaya mabilis siyang tumayo at bahagyang yumuko. "I am sorry about what happened lately, sir. I did not mean to shout at you po." Hinging paumanhin niya pero dumiretso si Ashton sa swivel chair niya. "Just forget about it pero asahan mo. Aalamin ko pa rin ang tungkol dito. Just do what you need to finish now." "Hindi niyo po buo ako aalisin sa trabaho ko?" Tanong pa ni Amor kaya't salubong na naman ang kilin ni Ashton na tinignan ng sekretary niya. "Ganun ba ako ka-unprofessional tingnan para sa'yo? Hindi ko sinasama sa trabaho ang mga personal issues ng mga empleyado ko." Ano niya kaya nakahinga naman ng maluwag si Amor? Mabuti na lang kung ganun dahil hindi niya alam kung saan pa siya maghanap ng trabaho kapag napaalis siya. Bahagyang napangiti na lang si Amor dahil kahit papaano naman pala may maayos sa pag-uugali ang boss niya. Pinagpatuloy niya ng mga trabaho niya habang nakatingin pa rin si Ashton sa kanya. Iniisip kung sinong ama ng anak niya. Hindi niya lubos may isip na sa itsura at edad ni Amor may anak na ito. Sa tingin ni Ashton, nasa around 3 or 4 ang edad ng anak nito. Gusto niyang alamin kung nagkataon lang ba talagang may kapareho siya ng pendant. Ang pendant na iyon pinakustomize pa ng kanyang ina sa Paris nung ito'y nabubuhay pa. Kinuha ni Ashton ang cellphone niya at may denial number. "Gusto kong alamin mo ang pagkataon ni Amor Mendez, my secretary." Mahina niyang wika sa kausap habang diretso nakatingin ang mga mata niya sa dalaga. Hindi alam ni Ashton kung bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi niya matukoy kung ano yon pero kung ano man yon, kailangan niyang alamin. Ibinaba niya rin kagad ang tawag. Inalala niya ang mukha ng bata kanina. Nakaramdam tuloy siya ng guilt dahil sa ginawa niya. Hindi niya nainisip na bata ang may suot ng kwintas. Tapos bigla niya lang hinuaklas na para bang hindi masasaktan yung bata. Isang malalim mabuntong hiningang pinakawalan ni Ashton at tinuon na lang ang palingan niya sa laptop niya. "Get the papers. I need to Mrs. Fiona." Utos ni Ashton kay Amor na mabilis namang sinunod ni Amor. Pinuntahan niya si Mrs. Fiona at nang makita sila ni Danica, ginitian nila ang isa't isa. "Kukunin ko na po sana yung mga papeles na kailangan ni Sir Ashton." Saad niya kagad kay Mrs. Fiona. "Nasa stockroom po pala yun. Kunin mo na lamang." Saad naman sa kanya ng ginang, saka ay binigay ang isang number. Nagtungo na ng stockroom si Amor sa katilingan na number ng mga bookshelf, pero napatingin siya sa pintuan ng stockroom nang bigla na lang itong magsarado. Mabilis niyang tinakbo ang pintuan para buksan to, pero kahit anong gawin niya, nakalak na ito sa labas. "May tao po ba dyan? May tao po ba rito sa loob?" Pinagbuksan naman siya ng pintuan. Sigaw niya pero natawanan lamang ang mga kababaihan na ikinulong si Amor sa loob. "Bukas na bukas, mawawalan ka na ng trabaho. Ayaw na ayaw pa namin ni Sir na hindi nagagawa sa tamang oras ang pinapagawa niya." Tuwang-tuwang sa ni Norma, saka iniwan nila si Amor sa loob. Katok ng katok si Amor pero mas kumabog ang dibdib niya nang mawala ng ilaw ang buong stockroom. Hindi siya pwedeng makulong dito. Lalo na sa isang madilim lugar, she couldn't breathe. "Pabukas naman po ng pinto, please." Sigaw niya pero tila ba walang nakakarinig sa kanya. Habang tumatagal hinihingal na siya at pinagpapawisan ng malamig, dahan-dahan na rin nanginginig ang mga tuhod niya dahilan para mapunan siya sa sahig. Hawak-hawak niya ang dibdib niya dahil habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapang huminga. Nainip naman si Ashton at naghihintay sa sekretary niya dahil di naman ganun kalayo kung nasaan si Mrs. Fiona para matagalan si Amor. Hindi niya na natiis kaya lumabas na siya ng opisina niya. Umigting na naman ang panga niya dahil una sa lahat, ayaw niya sa mabagal. Kahit na ramdam ni Amor ang panghihina ng katawan niya dahil sa panginig at takot na nararamdaman niya, pilit pa rin niyang kinakatok ang pintuan sakaling may makarinig man lang sa kanya.
Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya habang unti-unti bumabalik sa alaala niya ang lahat ng mga nangyari noong gabing maaksidente sila ng mga magulang niya. "Where's my secretary?" Dinig na naman nilang sigaw ng boss nila. Napakulat naman nanoo si Danica dahil alam ni Danica kanina pang bumalik si Amar sa office ng boss nila. "Sir Ashton, ano pong problema?" Tanong pa ni Mrs. Fiona na makita niyang boss nila. "Where is Amar?" Malamig niyang tanong dito kaya napakulat ng noo si Mrs. Fiona. Hindi pa rin ba ito nakakabalik simula na utusan niyang kulin ang mga papeles sa stockroom? "Inutusan ko siyang kulin ang mga pinapakuha niyang mga papeles, sir. Hindi ko po alam na hindi pa siya nakakabalik," sagot niya. Nagingisian naman si Norma at Sheila na tila ba ngiting tagumpay dahil silang dalawang nasirikod ng pagkakakulong ni Amor sa stockroom. "I hate lazy people," wika pa ni Ashton. "Sakala mo ba sa department, dine Danica?" Kinakabahan naman na si Danica para kay Amor. Tiningnan ni Danica ang pwesto ni Sheila at Norma pero inirapan lang nila si Danica at bumalik na sa mga trabaho nila. Kanina pa naghihintay si Ashton para sa mga papeles na iniutos niya kay Amor pero napakatagal niyang kunin iyon. Sa lubong ang mga kaila niyang tinungo ang stockroom. Kailangan niya na nga ang mga iyon. Dapat niya nang matapos iyon sa maghapon. Binuksan ni Ashton ang stockroom pero nakalak ito kaya malakas niyang kinatok ang pintuan. "Miss Mendez, open this goddamn door." Galit nila namang sigaw pero walang sumasagot sa kanya sa loob. "Miss Mendez, if you don't want to open this door, you're fired." Aniya pa subalit ni Kaluskos wala siya narinig. Pinipilit niyang buksan ang pintuan pero talagang nakalak ito. "Baka naman po wala siya dyan, sir." Saad naman ang lalaking kasama ni Ashton. "Get the key of this room." Utos niya sa lalaki na mabilis naman itong sinunod. "Amor Mendez." Patuloy na pagtawag niya rito. Bawat minuto, oras, o ni segundo ay mahalaga para sa kanya dahil kung hindi pa niya natapos sa mga na-schedule na gawain niya sa isang araw, nasisira ng oras niya. "Ito po sir yung susi," abot ng isa sa mga empleyado niya. Binuksan naman ni Ashton ang pintuan. Pero mabilis na naging kilos niya ng pagbukas niya ng pintuan na tumba si Amor sa pagkakaupo niya. Nakaalala ang kamay ni Ashton sa ulo ni Amor at wala nitong malay. "Miss Amor." Anas ang lalaking kasama ni Ashton pero hindi ito nagigising. Umayos ng upo si Ashton para mas maalalayan niya si Amor. Bahaga niyang tinapik ang pisngi niya pero walang response. Nang malaglag ang kamay ni Amor, tandang wala na talaga siyang malay, binuhat na siya ni Ashton. Pansin niya ang madilim na paligid sa stockroom at alam niyang sinadya ang pagkakakulong sa kanya sa loob. Napapatigil na lamang ibang empleyado nang makita lang may buhat-buhat ng boss nila at alam nilang empleyado rin iyon. Kanya-kanyang bulungan silang lahat dahil kilala nila ang boss nila. Walang pakialam kahit kanino dahil ang mahalaga lang sa kanya ay magawa lang ang trabaho nila sa tamang oras. "Sino siya?" Bulungan pa nilang lahat. "Ang alam ko ay ang bagong sekretaryo, sir. Ang swerte niya naman." Bakas ang inggit sa mga tinig nila. Ay dinala ni Ashton si Amor sa kwarto ng opisina niya kung saan may kama. Maingat niyang ibinaba ang dalaga at pinatawag kaagad ang personal doctor niya para tignan ang kalagayan nito. Habang naghihintay si Ashton sa doktor niya, nakabantay lang siya sa tabi ni Amor. Nakatitig sa maputlang mukha ng dalaga. Tila mabiglang nawala ang kulay at sigla sa mukha ni Amor. Maging ang labi niya ay namumunta na rin. Nagtataka kung ano nangyari sa sekretary niya. "Sino ka ba talaga? Nagkita na ba tayo dati pa?" Mahina niyang tanong. Kinawit niya ang mga nagtaka sa buhok sa likod ng tenga ni Amor. Hindi niya malis ang palingin niya sa dalaga dahil kinikilala niya ito. Pakiramdam niya nakita niya na somewhere ang dalaga pero hindi niya matandaan kung saan at kailan. Gumugulo rin sa isipan niya ang tungkol sa pendant ng anak ng dalaga. Kung sakali mang mapapatunayan ni Ashton na sa kanya nga ang pendant na nasa kwintas ng anak ni Amor, paano niya napunta sa kanya? Masyado ka misteryosa. Aniya pa sa katumayo, iniiwas ang paningin sa dalaga. Meron siyang misteryosa. Aniya pa sa katumayo at iniwas na ang paningin sa dalaga. Meron siyang naramdaman na hindi niya maintindihan. Hindi rin maalis sa isipan ang itsura ng anak ng kanyang sekretary. Sa pagkakaalam ni Ashton, bagong graduate pa lamang si Amor last year. Kung gano'n nagkaroon siya ng anak habang ito'y nag-aaral pa? Naipilig niya na lang ang ulo niya dahil ano pa bang saysay ng pag-iisip niya tungkol sa dalaga. Wala naman silang mapapala, sir. What happened? Agaw atensyong wika ng doktor na makarating na ito. "Just check her. She passed out while she is in the stockroom. No light and door is locked." Ani ang kinatangon naman ng doktor niya. Unang chinek ng doktor ang pulso niya. Di naman nanood si Asher na tinuon na lamang niya ang paningin sa labas ng bintana niya. Kahit na si Katrina dalawang taon niya ng fiancé, hindi pa nakakapasok ng kwarto niya pero si Amor, hinayaan niyang ipasok ito
Kahit na pwede niya namang ibabasa sa fan niya sa mismong opisina niya dahil malawak naman yun. Hindi makapaghintay si Ashton na may malaman siya sa pagkatao ni Amor. Kapag napatunayan niyang kinuha sa kanyang pendant na yon, hindi niya papaganahin ang kanyang awa dahil wala naman siya noon. Kailangang managot kung sinong dapat managot. The pendant is not just a pendant for him dahil yon ang huling bagay na nagbibigay sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Nilingunan ni Ashton si Amor at ang doktor niya. How is she? What is the possible reason why she passed out? Tanong niya na rito. Trauma. Maaaring may nangyari sa kanya in the past that caused her trauma. Hindi siya maaaring manatili sa dilem dahil babalik sa alaala niyang lahat ng mga nangyari na pilit niyang kinakalimutan. Sagot naman ng doktor, kaya nabaling ang panin ni Ashton kay Amor. Akalain mo nga naman, sa tila masayan at pasigla niyang mukha, may bagay pala siyang pilit tinatakbuhan at kinakalimutan. Is she okay? Tanong pa niya. Ito ang kauna-unahang may tinanong siya kung ayos ng ba isang tao. Hindi niya yun may iwasan ngayon dahil nasa kanya si Amor, lalo na't sekretary pa niya. Don't worry, she's fine. She just needs to rest. Magigising din siya mamaya. Sagot naman ito, kaya napatango na lang si Ashton. I need to go now, sir. Just call me if you need me. Pagpapaalam ng doktor sa kahit lumabas. Naiwan naman silang dalawa sa loob ng room. Nilapitan ni Ashton si Amor sa kanya ay kinumot ang blanket dahil tila ba giniginaw ito. Iniwan niya muna sa loob ng kwarto si Amor sa kanya kinumot ang blanket dito. At pinatawag si RJ. Inintay niya ito sa kanyang opisina. Ipinatatawag niya daw po ako, sir. Saad nito na makapasok siya sa loob ng office ng kanyang boss. Kunin mo ang kuha ng mga CCTV sa labas ng stockroom. Diretsahan niyang utos dito. Bahagya namang yumuko si RJ. Yes, sir. Sagot niya sa kamaling lumabas ng opisina. Ayaw na sanang pakialaman pa ni Ashton ang tungkol sa nangyari. Pero dahil seryosong usapan ng trauma, hindi niya yun palalampasin. Bakit nila kailangan gumawa ng biro sa isang taong hindi nila kinala? Paano kung may nangyari sa empleyado niya? Sinong mananagot? Siya na may-ari ng kumpanya. Habang hinintay niya si RJ ay pinaikot naman ni Ashton sa sarili niya ang ballpen niya. Matagal na ba ito nangyayari sa loob ng kumpanya niya? Di yan naman kasi masyadong tinutunan ng atensyon niya sa mga empleyado niya. Di rin naman ito nangyari sa mga nakalipas sa sekretary niya o nagkataon ng talagang nangyari ito habang hinahanap niya si Amor. Pagkabalik ni RJ, daladala ang kuha ng CCTV, pinanood niya ito kagad. Kitang-kita kung paano inilock ni Sheila at ni Norma ang pintuan sa kasa na nagtawanan. Nakatutok lang ang mga mata ni Ashton sa laptop niya kahit na nakita niya na dapat niyang makita. Sa pagkakaalala niya, nireklamo na rin sa dalawa dati dahil sa pamubuli nila sa mga katrabaho nila pero hindi niya iyon binigyang pansin dahil baka mga personal issues lang nila. Sa pagkakaalam niya rin, may kapit ang dalawang dalaga sa management kaya ganun lamang ang lakas ng loob nila na mangbuli ng mga katrabaho nila. Alam din nilang walang pakialam o hindi binibigyang pansin ni Ashton ang mga nangyayari sa mga empleyado niya kaya malalakas ang loob nila. Tumayo na si Ashton. Tinungo ko nasan si Norma at Sheila. Kilala niya lang ang dalawang dalaga sa mukha pero sa pangalan hindi. Natahimik sila lahat na makita nilang boss nilang pumasok. Sasalubungin sana siya ni Mrs. Fiona nang pigilan siya ni Ashton. Hinanap ng mga mata niya si Norma at Sheila at na makita niya mga itong nagtatawanan pa ay nilapitan na silang dalawa. Do you really think na magiging masaya pa kayo after what you've done to my secretary? Malamig na boses ang umagaw sa atensyon nilang dalawa. At nang makita nilang si Ashton na nagsalita, mabilis silang tumayo at bahagyang yumuko para magbigay galang. Ano sa tingin niyo ang ginawa ninyo sa sekretary ko? Tanong niya sa dalawa. Nagkatingin na naman si Norma at Sheila at nagunwaring walang alam sa nangyayari. Habang si Danica na may nakuhang atensyon niya nang marinig niyang tungkol kay Amor ang pag-uusapan nila. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Kunwaring walang alam na tanong ni Sheila. You locked her in the stockroom. Sagot naman ni Ashton kaya mas lalong kinabahan ng dalawa pero mas pinili pa rin nilang itanggi ang ginawa nila. What? Ginawa niyo yun sa kanya? Singit na rin ni Danica dahil alam ni Danica ang kalagayan ni Amor. Huwag niyong sabihin sa akin iniwan niyo siya doon nang walang ilaw ang paligid niya. Dagdag pang tanong ni Aunt Danica. They did. Sagot naman ni Ashton kaya nanlaki ang mga mata ni Danica. Bakit yung ginawa yun? Hindi niyo alam ang pwedeng mangyari sa kanya. Pilit kinakalma ni Danica ang sarili niya lalo pat kasama nilang boss nila. Sir, nagkakamali po kayo. I mean, nagkakamali po sila ng bintang sa amin. Opo, nagkamali kami dahil inutusan namin ng sekretary ninyo pero hindi namin magagawa ang binibintang nila sa amin, sir. Pagtatanggi pa rin ni Sheila pero mas na naging matalim ang mga tingin sa kanila ni Ashton. So you're saying that CCTV can lie? Hindi na nakapagsalita si Norma at Sheila. Mabilis silang lumuhod sa harap ni Ashton para magmakaawa.
Naikuyom naman ni Danica mga kamao niya dahil kung wala lang talaga sa harapan nila, ang boss nila, kanina pa niyang hinilang buhok ng dalawa. I'm sorry sir, katuwaan lang naman po namin yun eh. Huwag niyo po sana kaming tatanggalin sa trabaho namin. Wala naman po kaming balak na gawin kay Amor, katuwaan lang po talagang lahat. Pagpapaliwanag ni Norma pero hilaw na tumawa si Danica. Bakas pa rin ang ina sa kanya. Katuwaan? Sa inyo katuwaan lang pero kay Amor hindi. May trauma siya sa dilim at di siya pwedeng manatili sa dilim. Paano kung di siya makahinga ng maayos? Pwede siyang mamatay sa ginawa ninyo. Hindi na napigilan ni Danica ang hindi sigawan ng dalaga. Di naman na magtataka si Ashton kung anong relasyon meron si Danica at Amor dahil alam ni Danica ang kalagayan ni Amor. Ano? Hindi makapaniwala ang tanong ni Sheila nang iangat ng ulo niya. I don't want to see your face here anymore. You both. Blankong wika ni Ashton kaya mas lalo nagbakaawa si Sheila at Norma. Nanonood naman ang ibang mga empleyado habang ang iba nakikinig habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Sir, maawa ka po. Di na po namin uulitin, promise po. Di naman po namin alam na ganun palang mangyayari. Nakikiusap na saan ni Sheila. Yun na nga eh. Hindi nyo alam ang po pwede mangyari pero ginawa nyo pa rin. Sabat ni Danica. Kating-kating ang mga kamay niyang sabunutan ng buhok ng dalawa. Sir, maawa ka naman po sa amin. Nangangako po kaming di na namin uulitin at aayusin din po namin ang mga trabaho namin. Huwag nyo lang po kaming aalisin sa mga trabaho namin. Anas na rin ni Norma habang nakarap ang mukha niya sa sahig. Hindi ko kayo tatanggalan ng trabaho sa kumpanya ko, pero ayoko kayong nakikita ang pagmumukha ninyo. Napangiti naman ang dalawa, masiyang nagpasalamat sa boss nila. Doon kayo sa lugar na bihira ko makita. Ipapasok ko kayo dahil kulang ang kumpanya para sa mga cleaners. Pahamol pa ni Ashton kaya tila naging nantanggulay ang mga mukha nila. Sir, nakikiusap ang tinig ni Norma pero hindi na magbabago pa ang isip ni Ashton. You messed with the wrong person, woman. Guluhin nyo ng lahat, wag lang ang sekretarya ko na minumultoy kailangan ko. Aniya pa. Halos maiyak naman si Norma dahil iisipin pa lang niyang ibabagsak sila sa cleaners. Nahihiya na siya. I'm sorry sir if I need to do this. Pero hindi ko na kayang kalmahin pang pasarili ko. Sambit ni Danica. Di pa man nagsasalita si Ashton nang bigla niya na lang hinilang buhok ng dalawa na kinadaing nila. Mga walang hiya kayo. Wala kaming ginagawa sa inyo, lalo ng kaibigan ko. Pero bakit yung ba pinapahirapan ang buhay niya? Hindi yung alam ko nung pinagdadaanan niya sa araw-araw tapos dadagdag pa kayo? Galit na galit talagang sigaw ni Danica. Di naman na nangyayalam pa si Ashton dahil naiintindihan niya ang nararamdaman ng kaibigan ni Amor. Tinalikuran na ni Ashton ang mga nagkakagulo niya mga empleyado. Aray ko, masakit na yung gawa mo. Dinig niya pang reklamo ng mga baing sinasabunutan ni Danica pero dumiretso na siyang lumabas. Nakasalod naman ang tingin ni Catherine sa fiancé niya dahil kanina pa siya nakikinig sa usapan ng mga to. Hindi niya alam kung anong naging dahilan ni Ashton para ipagtanggol ang bago niyang secretary. Ngayon niya lang to ginawa, talagang may pinatanggal pa siya sa trabaho nila. She never got jealous to his past secretary, pero bakit pakiramdam niya may dahilan siya para pagsilosa ng bago nitong sekretarya? Napabuntong hininga na lang si Catherine at tumalikod na. Ilang minutong lumipas, kumatok si Danica sa pintuan ng office ni Ashton. Come in. Dinig niyang sagot sa loob kaya pumasok siya. Bahagya niyang niyuko ang ulo niya para magbigay galang. Good day po sir. Gusto ko lang po sana itanong kung nasan po si Amor. Nahihiya niyang tanong. She's here. Just go there. Sagot naman ni Ashton saka ay tinurong isang pintuan. Lumiti naman si Danica saka pumasok na sa loob ng kwarto. Naabutay namang natutulog pa rin si Amor pero mukhang maayos naman ito dahil bumalik ng kuri ng mukha niya. Alam kong nahihirapan ka na sa pang-araw-araw nyo dahil mag-isa mong tinataguy ng kapatid at ang anak mo. Tapos ito pang mangyayari sa'yo. Naaawang sa ni Danica saka siya bumuntong hininga. Kahit papaano, may mabuting puso rin pala si sir. Alam ko matutuwa ka rin kapag nalaman mo kung ano nangyari sa dalawang bruha na yon. Aniya pa, kahit naman di na siya marinig ng kaibigan. Nang makaalis si Danica, tinignan ni Ashton si Amor kung gising na ba ito. Marami siyang kailangan iutos kay Amor pero wala pa rin tumalay. Pansin niya ang panginginig sa katawan ni Amor kaya naupo na muna siya sa tabi ng kama kahit na hindi niya alam ang gagawin niya. Inayos na lamang pagkakalagay ng kumot sa katawan ni Amor dahil baka giniginaw ito. Dinig niya pa sa mahinang ungol ni Amor. Alam niya na nanaginip ito at paniguradong hindi maganda. Pansin niya ang pagturo ng duha sa pisin ng dalaga at pinunasan yon gamit ang hinalaki niya. Nang hawakan ni Amor ang kamay niya, kahit tulog ito ay hinawakan niya iyon. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga. Di niya maiwasang hindi magtaka. Nasaan ang lalaking nakabuntis sa kanya? Sa pagkakasabi pa lang ni Amor nang nasa mall sila, alam niya nang hindi kasama ni Amor ang lalaking nakabuntis sa kanya. What a jerk! Ani niya sa sarili.
Hinaplos niya ang pisngi ni Amor pero napakaluto na lamang siya sa sarili niya. What is he doing? Mabilis inalis niya siya ng pagkakahawak sa kanya ni Amor. Saka siya tumayo at iniwas ang paningin sa dalaga. Crazy. Wika pa niya sa sarili niya kaya iniwan na siya sa loob ni Amor. Inutusan na lang niya iba niyang empleyado para gawin ang mga trabaho ni Amor dahil kailangan matapos yung lahat sa araw na ito. Kinabukasan naging maayos naman ang pakiramdam ni Amor. Ate, bakit parang ang dami naman yata na niluluto mo? Tanong ni Kevin ang magluto ng ulam si Amor. May pagbibigyan lang ako bilang pasasalamat. Sagot niya habang ginagayak ang ulam na niluto niya. Gusto niya lang magpasalamat sa paghatid sa kanya kahapon ng boss niya. Na magkamali kasi siya na mas masana ay natin na siya ni Ashton sa mismong apartment na tinutuloy niya kaya bilang pasasalamat sa kabutihan ng boss niya, ipinagluto niya ito. Kinuwento na rin ni Danica ang lahat ng nangyari kahapon, maging sa nangyari kay Norma at Sheila. Isang matamis na ngiti ang sumilid sa labi ni Amor na makapasok na siya ng kumpanya. Kinakaban siya kung tatanggapin ba ng boss niya ang niluto niya. Alam niyang hindi yun mga pagkain na nakasanayang kinakain ni Ashton, pero siniguro niyang magugustuhan to ng binata. Humugot na muna siya ng malalim buntong hininga, saka siya kumatok sa loob. Come in! Dinig niyang sagot sa loob kaya pumasok na siya. Nakatoon naman ang atensya ni Ashton sa laptop niya. Patuloy ang pagtipa niya sa keyboard niya. Good morning po sir, pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo. Ani niya. Yes, what do you need? Tanong ni Ashton hindi malang tinitingnan si Amor. Gusto ko lang po sana magpasalamat sa ginawa niyo po kahapon sa akin at sa paghatid na rin po. Bilang pasasalamat po, pinagluto ko po kayo ng ulam. Sinamahan ko na rin po ng kanin at dessert. Naagaw naman ang atensya ni Ashton, kaya inangat niya ang paningin niya kay Amor. Alam ko pong hindi yan yung mga pagkain kinakain niyo pero masarap po ang mga yan. Salamat po sa kahapon, sa kapasensya na rin po kung hindi ko nagawa mga trabaho ko. Hindi ko lang po talaga mapigilan ang takot ko sa dilim. Dagdag pa niya. Tilingnan ni Ashton ang daladala ni Amor. Hindi siya tumatanggap ng mga pagkain. Sa mga taong hindi niya masyadong kilala dahil hindi niya alam kung nalagay na mga ito sa pagkain niya. Pero mukhang pinag-irapan naman ni Amor at mukhang sincere naman siya kaya tumungo na lang si Ashton. Ibaba mo na lamang dyan. Kunin mo na rin ang mga papeles na nasa table at gawin mo na rin kaagad. Sad niya lamang. Tumango at bahagyang umiti si Amor. Binaba niyang daladala niyang pagkain sa center table ni Ashton. Saka kinuha mga papeles at lumabas na. Napabuntong hininga na lang si Amor dahil kahit na hindi niya sigurado kung kakainin ba yun ang boss niya, nagluto pa rin siya. Alam niya naman na may mga sarili silang chef para ipagluto sila ng pagkain nila. It's up to him if he's gonna eat it. Ang mahalaga na ipabot ko na sa kanyang pasasalamat ko. Aniya sa katuluyang nilisan ng office ng boss niya at bumalik na siya sa pwesto niya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Danica sa kanya. Oo, don't worry. Kinat pang sagot ni Amor kaya napanatag naman ang loob ni Danica dahil mukhang maayos na nga kaibigan niya. Samantalang kahapon para siyang landang gulay. Tutok na tutok pa rin si Ashton sa ginagawa niya nang may tumawag sa cellphone. Sinagot niya yun hindi tinitingnan kung sinong tumatawag. Yes, hello? Tanong niya habang nasa laptop pa rin ang tingin ng mga mata niya. It's Detective Conan, sir. What do you need? Aniya pa sa kamali nitipa sa laptop niya pero napahinto rin siya na maagaw ang atensyon niya. It's about Amor Mendez. Natigilan si Ashton sa ginagawa niya nang maalala niyang may inutusan nga pala siyang detective para alamin ang pagkatao na sekretary niya. Sumandal siya sa civil chair niya. What did you find about her? And how about the father of her son? Tanong niya dahil kung sa ama ng anak ni Amor nang galing ang pendant. Paniguradong may alam siya kung saan siya nakuha ang kabiyak ng pendant niya. Inalam ko ang tungkol sa kanya nung college lang siya. Base sa nalaman ko, wala siya naging karelasyon noong mga panahong yon. At nagulat lang ang mga nakakakilala sa kanya nung mabuntis siya. Wala ni isang nakakaalam sir kung sinong ama ng anak niya. Napakunot ng noo si Ashton. Paano nangyaring nabuntis siya na wala man lang siyang naging karelasyon? Private bang past relationship niya? Are you really sure about that? How is that even possible? Kuryoso pa rin yung tanong. Siniguro ko sir ang tungkol sa kanya kaya siguradong sigurado po ako sa nalaman ko. Isa pa ang balita ko maging siya hindi niya rin kilalang ama ng anak niya. Mas lalo pang nagtaka si Ashton. Siya ang ina kaya papanong hindi niya kilalang ama ng anak niya? Ano yun? Binigay niyang pagkababae niya sa taong di niya naman kilala? Wala ba siyang case ng pananamantala? Tanong pa niya dahil kung wala siyang naging karelasyon, posibleng victim siya. Wala sir. Inalam ko na rin ang tungkol doon pero walang report na napagsamantalahan siya. Napahilot na lang si Ashton ng sentido niya. Gusto niyang malaman kung sinong kumuha ng pendant sa kanya. Alamin mo rin ang tungkol sa kanya, lalong-lalo na sa taong nakabuntis sa kanya. Utos pa rin niya. Yes, sir. Sagot naman ang detective sa kabinaba ni Ashton tawag.
Posible bang mabuntis ang isang babae na hindi malang niya alam o kilalang nakabuntis sa kanya? Wika pa niya sa kanyang isipan. Kuya, naagaw ang atensya ni Ashton na marinig niya ang tawag sa kanya. Napabuntong hininga siya nang makita niya ang kapatid niya, ang kapatid niyang anak sa labas. What do you need? Walang ganang tanong ni Ashton sa kanya. Do you know about this? Sa ginawa ni Lolo. He is giving the management of the mall to me. What? Napatayo pa si Ashton dahil sa gulat at galit na rin. Nilapitan niya si Rico at kinwelyohan ito. Are you really trying to steal what's important to me? May diin niyang wika rito pero kalmado lang si Rico. I am not, kuya. Kaya nga pinuntayin kita rito para itanong yun sa'yo. Nagulat lang din ako na ibigay sa akin to ni Lolo. Wala akong alam sa ginawa niya. Saad niya, sakain niya ngat ng hawak-hawak yung document. Kinuha naman yun ni Ashton at mabilis silingnan ng laman. Nalukot na lang ni Ashton ang papeles nang makita niyang document iyon tungkol sa mall na nakapangalan na kay Rico. Kunin ang lahat ni Rico ang ibang negosyo nila, wala siyang pakialam. Pero wag na wag ang mall, lalo na't naging mahalaga ito sa mga magulang niya. Nandun din ang masasayang alaala nila. Nilapitan ni Mrs. Fiona si Amor habang binubuklat niya ang ibang mga papeles. Pakibigay na lang to kay Sir Ashton mamaya kapag nagpunta ka ng office niya. Aniya, saka binigay ang isang folder lang naman. Sige po, sagot niya at maling hinarap ang ginagawa niya. Mamaya niya na lang ibibigay ang mga yon para maisabay niya ang pinapagawa sa kanya. Ilang minutong lumipas na mag-alarm ang cellphone ni Amor, kaya tumayo na siya at inayos sa mga papeles. May meeting ang boss niya ngayon kasama ng iba niyang mga business partners, international, at kailangan niya ipalala yun baka kasi makalimutan. Kakatok sana siya nang matigilan siya dahil sa malakas na sigaw na nanggagaling sa loob. Why are you doing this to me? Ibigay yun na kahit ano kay Rico pero wag na wag ang mall. Chairman, alam niyo kung gaano kahalaga sa akin ang mall na yon. Inalagaan niyo nila mommy nung nabubuhay pa sila at gusto kong ipagpatuloy yun. Dinig niyang malakas sa sigaw ni Ashton. Tinignan ni Amor ang relo niya at maaga pa naman kaya pwede lang siguro siyang bumalik mamaya para ipalala ang meeting niya. Total sa kumpanya lang naman yun gagawin. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Buisit! Dinig pa niya. Alam niyang galit na naman ang boss niya. Mukhang ang chairman ang kausap kaya umalis na muna siya. Bumalik na muna siya ng cubicle niya pero maya-maya rin ang tingin niya sa relo dahil baka malate ang boss niya. Nang lumipas ang 10 minuto, bumalik siya sa office ni Ashton dahil ang babaka sakali siyang tapos sa sila mag-usap ng chairman. Pero pagdating niya sa office, wala siyang naabutan kahit sino. Bakit naman umalis pa siya? Nagpunta na ba siya ng conference room? Tanong niya sa sarili niya kaya nagmadali siyang magpunta ng conference room para tingnan kung nandoon na bang boss niya pero halos bumagsak ang balikat niya nang hindi niya ito makita. Where is Mr. Del Rio? We're waiting for him. Saan ng isang foreigner? Just wait here sir and I'm gonna call him. Sagot na lang ni Amor saka sinaradong muli ang pintuan. Saan ba niya hahanapin ang boss niya? Wala pa naman siyang number nito. Muli siyang bumalik sa office nito pero wala talaga ito. Kaya bumaba pa siya para hanapin ang driver ng boss. Mang Pasing, di niyo po ba nakita si sir na lumabas? Hinihingal pa niyang tanong dito dahil ilang minuto nang late ang boss niya. Lumabas siya, iha. Kinuha niya sa akin yung susi na sasakyan niya at mukhang galit na galit eh. Po? Saan daw po sana siya pupunta? Lagot ako nito. Mahina na lang saad ni Amor sa panghuli. Di ko rin alam eh pero sa itsura pa lang niya. Kanina, di mo siya makakausap kaya mabuti na lang. Nahayaan na lang muna natin dahil baka ikaw lang ang sumambot ng galit niya. Pero Mang Aspasing, they need Sir Ashton now. May meeting siya with his business partners. Baka po may alam kayong lugar na pwede niyang puntahan? Tanong pa ni Amor. Inisip naman ni Mang Pasing kung saan nga ba pwedeng makita ang boss nila. Subukan mo siyang hanapin sa mall dahil doon siya madalas pumunta. Yun ang alam ko. Sagot naman ito. Po? Kulot noong sa ni Amor. Sa lawak ng mall, paano niya ito doon mahahanap? Baka matatapos sa maghapon, di pa rin siya nalilibot ang buong mall ng Del Rio. Lalo na't isa ito sa pinakamalaking mall sa Pilipinas. Hanapin mo siya sa mga lugar kung saan walang masyadong tao o hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Dagdag pa ng driver ni Ashton. Naalala naman ni Amor ang narinig niyang pag-uusap sa loob ng office ng boss niya kanina. Maaaring nasa mall nga ito. Sige po, salamat po. Mabilis umalis si Amor para makapag-abang ng masasakyan niya sa labas. Nang may humintong taxi, sumakay na siya doon at nagpahadid sa mall ng mga Del Rio. Nasa entrance pa lang siya pero napakarami ng mga tao. Paano niya ito mahahanap? Saang bahagi ba ng mall bihirang pumunta ng mga customer? Tanong pa niya sa sarili pero wala siyang alam. Lalo na ngat mall ito. Meron bang parte ng mall na hindi pinupunta ng mga tao? Sa lawak ng mall at dami ng tao, hindi alam ni Amor kung saan siya unahing hanapin ni Ashton. Napapakamot na lang siya sa noo niya dahil siguradong naiinip na ngayon ang mga kamiting ng boss niya. Nasaan ka na ba? Nag-aalala niyang saad.
Baka kasi isipin ng boss niyang kalilimutan niyang ipaalala ang tungkol sa schedule niya, tapos mawawalan siya ng trabaho. Iniingatan na nga niyang di gumawa na hindi magugustuhan ng boss niya eh. Di na niya alam kung saan siya ito hahanapin. Naglakad-lakad na lang siya, nilinga ang palingin sa paligid. Sinumuka niya rin puntanto sa garden, pero kahit sa garden, maraming tao eh, lalo-lalo naman sa sinihan. Bakit ba kasi ito pang naging trabaho ko? Reklamo pa niya. Nakailang floor na siya pero wala rin siya makitang Ashton sa paligid niya. Sa sobrang pagod, humawak na muna siya sa railings at nagpahinga. Palingali nga siya sa paligid. Dahil baka sakaling makita niyang boss kasama ng maraming tao, nagpahinga na lang siya ng malalim at tumingala, pero napakarot siya ng noon na may makita siyang isang tao sa pinakadulo ng mall. Sino yon? Pilit niyang inaninag kung sino na sa pinakadulo ng floor ng buong mall. Tilingnan niya rin ibang floor at halos lahat maraming naglalakad ng mga customers habang nag-iisa naman na nasa pinakadulo. Kaya napangiti na lang siya dahil baka maaaring ang boss niya na nga iyon. Mabilis niyang hinanap ang elevator para makakit siya sa pinakadulo. At nang makarating siya ay napangiti na lang siya dahil paglabas ng elevator, nakatapat siya sa peso ng boss niya. Magkaharap silang dalawa ngayon kahit na napakalayo ng agwat nila. Finally! Natutuwa pang sambit ni Amor, pero hindi nakatingin sa kanyang boss niya, kundi nasa ibaba ito, na para bang pinapanood ang mga customers ng mall nila. Umikot si Amor para malapitan niyang boss niya. Ilang minuto pa siya naglakad hanggang sa makalapit na siya rito. Sir, pasensya na po kung pinuntahan ko po kayo rito. Kailan na po kasi ngayon sa conference room eh. Hinahanap na po kayo ng mga business partners niyo. Wika ni Amor, pero tahimik lang si Ashton. Isang buntong hininga pa ang pinakawalan niya. Kapag ba mahalaga sa'yo isang lugar o isang bagay pero napunta sa iba, isusuko mo na lang ba yun ng ganun kadali? Napakunot ng noo si Amor na sa sinabi ng boss niya. Parang walang narinig ang boss niya sa mga sinabi niya. Eh, hindi ko po maintindihan. Tanging sagot ni Amor. Tungkol ba ito sa pendant? Tanong pa ni Amor sa sarili niya. Pero isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ashton. Kapag mahalaga sa'yo isang bagay, sigurado naman ako hindi mo kagad ibibigay o sisuko sa iba. Hindi ba? Ulit niyang tanong kaya napanunok si Amor. Tungkol po ba ito sa pendant? Nahihiya niyang tanong pero tipid lang umiti si Ashton at umiling. It is not about it. It's about this place. This place is more important to me. All of the happy moments with my family are in here. Noong panahong nabubuhay pa sila, they're always bring me here. At dito rin sila nagtatrabaho. I don't understand why the chairman doesn't understand that this place is very important to me. Hilaw na tumawa si Ashton. Napatitig na lang si Omar sa kanya dahil sa pagtataka. Is this really happening? Naglalabas ba ng hinanakit o problema niya ang boss nila sa kanya? Hindi man alam ni Amor kung anong pinagdaraanan ng boss niya, nanatili pa rin siya. Nakalimutin rin kung anong talagang pakay niya. Di niya inaasang marinig at masasaksihan niya ang ganitong side ng pagkatao ng isang Ashton Del Rio. Tama nga siya, imposibleng walang dahilan kung bakit palaging galit at masungit ang boss niya. Ganun lang ba kadali sa ibang tao na ibigay ang mahalagang bagay sa iyo? Ito lang ang hinihilin ko. Kunin na nilang lahat pero wag ang mall na to. Dagdag pa ni Ashton. Hindi na nila maiintindihan dahil hindi naman nila alam kung gano'ng mapinapahalaga ng isang bagay, sir. Walang makakaintindi sa iyo kundi sarili mo lang. Hindi mahalaga sa kanila kung ano ang pinapahalagahan mo. Kaya gano'n na lang ito kadali ibigay sa iba, akunin mula sa iyo. Kung meron mo makakatulong sa iyo para mapanatili mo sa pangalaga mo, ang pinapahalagahan mo walang iba kundi ang sarili mo lang. Kung gano'n mo na lang isusuko o hahayaan ng lahat, ikaw ang talo. If this place is really important to you, sir, then fight for it. Tila ba tumatak ang mga sinabi ni Amor kay Ashton? Tila ba nagkaroon siya ng lakas na loob para gawin ang sinabi nito, lalo-lalo ng panghuli? Bahagyang umiti si Ashton at napatango. You're right. We should not let them just take from us what we value. This small is mine. Nagtataka tuloy si Amor. Ano bang drama ng boss niya ngayon? Siya naman talagang nagmamayari ng marat ng pamilya niya. Kanino pa ba mapupunta ang mana kung hindi rin sa kanya? Pero kung makapagsalita ito, para bang may makukuhang iba? Wala naman po siguro magtatangang kunin sa inyong mall, sir, dahil kayo naman po talagang nagmamayari nito eh. Hindi na napigilang sa ni Amor. Nilingon naman sa ni Ashton at buong tapang na sa lulubong ni Amor ang mga mata ni Ashton. Kakaiba ang mga mata niya ngayon. Hindi siya yung karaniwang nakikita mo. Sa araw-araw na lang kasi tila ba nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Pero yung nakikita ni Amor ngayon ang amo-among tingnan. Tila ba hinahayaan ka nitong titigan mo lang siya hanggat gusto mo. I have a half-brother at dahil sa kagustuhan ni lolo namin na hindi ko maibigay sa kanya, binigay niyang management ng mall kapag nasa sayo kasi ang management ng mall, ikaw na rin nagmamayari nito. Wala akong pakialam kung anong mana makuha ng kapatid ko sa labas, pero wag na wag ang mall na ito. Sagot naman ni Ashton sa kanya.
Napatango-tango na lang si Amor. May kapatid pa palang boss niya. Muli, nilibot ni Asha ng paningin sa mall. Sa lahat ng negosyong pagmamayari ng pamilya ko, ito ang pinahalagan at pinaunlad ng mga magulang ko at gusto ko ipagpatuloy ang sinimula nila. Kaya kahit na sino pang makakuha ng mga bagay na mahalaga sa akin, I can do anything para lang maibalik sa akin yun. Tipid na ngumiti si Amor dahil naalala niya ang tungkol sa pendant. Yun lang ang tanging meron siya nang galing sa ama ni Gabriel at ayaw niya rin sanang mawala iyon sa anak niya. Kaya po ba, ganyan niya lang kagustong makuha ang pendant sa anak ko dahil mahalaga sa inyo yun. Galing siya sa taong minahal niyo at patuloy ninyong minamahal. May bahid ng lungkot na sambit ni Amor at bahagya siyang umiti nang lingunin siya ni Ashton. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mo rin isuko yun. Gaya nga na sinabi ko, if that thing is really important to you, then fight for it. At nakita ko yun ang araw na pilit mong kinukuha sa yung pendant na yun. Bigay sa akin ni Mommy. Yun din ang huling regalo na ibigay niya sa akin bago sila mawala sa mundong to. If that pendant is important for you, son, hahayaan ko ang anak ko manang manalaga nun. Pero hindi ibig sabihin titigil na ako sa paghanap. Kung ang pendant na nasa anak mo at ang nawawala kong pendant ay iisa, I need to find that person who stole my pendant. At kapag napatunayan kong nagkataon lang na pareho kami ng anak mo, then I'm sorry. Gusto ko lang ingatan ng anak mo ang pendant ko. Halos matulala si Amor habang nagsasalita ang boss niya. Ito na yata ang pinakamahaba niyang sinabi simula na mag-umpisa siyang magtrabaho para dito. Ramdam niya rin ang pagiging sincero ng paghingi nito ng sorry. Matamis na napangiti si Amor, saka iniwas ang paningin sa boss niya. Minsan talagang ibang tao kailangan lang ng pag-iintindi at pakisamahan mo sila sa paraan na yun doon mo sila makikilala. Doon mo sila maintindihan kung bakit naging ganto sila. Nakahinga naman na maluwag si Amor. Imposibleng kilala ni Ashton ang ama ni Gabriel dahil papaano nangyari. Yun, kung laking manilang boss niya habang siya ay nasa isang pinakadulong probinsya sa Pilipinas at doon niya nakilala ang ama ni Gabriel. Sa kabanatuan niya sinagawa ang pag-auction ng katawan niya para sa isang gabi at doon niya nakilala o nakita ang ama ng anak niya. Kung may kinalaman nga ang ama ni Gabriel sa pagkawala ng kabiyak ng pendant ng boss niya, kailangan niyang ibalik sa tunay nagmamayari ng pendant na yon. Oh my God! Biglang gulat na sigaw ni Amar nang may maalala siya, kaya nilingon siya ni Ashton na may kunot sa noo niya. Patay! Sir, nakalimutan ko pong I'm here to tell you that you have meeting with your business partners. Nakagat niyang paibabang labi niya dahil sa kabang nararamdaman niya. Nakatingin lang naman si Ashton kay Amor pero natawa rin di kalaunan dahil bakas na bakas ang kaba at tila takot sa mga mata ni Amor. Inangat ni Amor ang tingin niya sa boss niya dahil sa bigla ang pagtawa nito. Di mapigilan ni Amor na hindi matulala dahil mas lalo pang gumugwapo ang boss niya kapag nakangiti ito. Part 6, Amor. Don't worry about that. Tinawagan ko na si RJ to cancel my meeting with them. Malumanay niyang wika. Dito tuloy sanay si Amor na marinig sa ganitong tinig ang boss niya dahil sa araw-araw na lang yata ay sigaw na lang ng boss niya ang naririnig niya. Napangiti na lang din si Amor. Marunong po pala kayong tumawa, sir. Kayo naman kasi pinoproblema niyong problema. Hayaan niyong problema ang problemahin kayo. What? Naguguluhang tanong ni Ashton. Tila ba naguguluhan siya sa sinabi ni Amor? Huwag ninyong masyadong buhati ng pasanin sa mundong to. Try to relax and in one time, sir. In that way, mas maging productive ang isip at ang katawan ninyo, kaya mas maging madali na lang sa inyong bawat problema o suliranin sa buhay araw-araw. Alam niyo po ba kung bakit nagpapatuloy pa rin sa buhay ang mga mahihirap? Kahit na minsan halos wala na silang makain? Do you know what is their secret? Tanong pa ni Amor sa kanya. Napailing naman si Ashton sa kanya. Ang gaan-gaan kausap ni Ashton ngayon kaya't sinasamantala ni Amor dahil baka pang unawa lamang ang kailangan ng boss niya at suporta galing sa iba. Do you wanna know? Dagdag pa ni Amor. Iniwas naman ni Ashton ang paningin niya. Ayaw niya nang kinakausap ang ibang tao pagdating sa personal niyang buhay pero iba kasi ang pakiramdam niya ngayong si Amor ang kasama niya. Tila ba nakakapagbigay ng motivation sa kanya ang bawat salita ni Amor? Tumango lang sa kanya si Ashton bilang sagot. It's because of happiness, because of their loved ones, family and friends, kaya kahit ng hirap ng buhay, pipiliin pa rin nilang magpatuloy. Magiging masaya ka kapag marunong ka makontento sa buhay. Nasa inyo ng lahat pero pakiramdam nyo may kulang pa rin sa puso nyo dahil di double material na bagay ang makapagbibigay ng saya sa inyo. Hindi yun ang magkakapawang ng kulay sa pagkataon ninyo. Try to appreciate all the persons around you, sir. Subukan mo magmahal ng walang hinihinging kapalit. Kahit na wala kang aasahan na may babalik sila sa'yo. If you are happy and contented, hindi mo namamalayan, nararampasan mo na palang lahat ng walang kahirap-hirap. Nakangiting sa ni Amor. Lumiti lang si Ashton habang nasa ibaba ang paningin niya. Pinanood niya ang mga taong masaya naglalakad kasamang pamilya, kaibigan at mga minamahal nila. Masyado niya ba talagang siniradong puso niya?
Masada na lang ba ang sinasariling lahat? Huwag mong sarilihin lahat ng problema mo. Hindi masamang humingi ka ng tulong sa iba kapag nahihirapan ka na. Ilabas mong lahat ng galit at sama ng loob mo. Di masayang umiyak ka minsan dahil sa paraan na yon, mas magiging magaan ang loob mo. Lumabas ka. It's okay if you're alone. Maganda rin pong lumabas ka kahit mag-isa ka lang dahil mas makakapag-isip ka ng maayos. Dagdag pa ni Amor. Tahimik lang naman nakikinig si Ashton sa kanya. Nilingon pa ni Ashton si Amor pero sa ibang direksyon to nakatingin. Haba nakangiti. Amor is right. Mas maraming mga taong nahihirapan sa bawat araw. Tapos siya na makakain at mabili niya kahit anong gustuhin niya. So who is he to give up? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ashton. It's been a long time sa na magkaroon siya na matinong kausap. Matagal-tagal na ring panahon na may nakakaintindi sa kanya. Sino mag-aakalang sa bago niyang sekretaryon mararamdaman? Sabay na silang lumabas ng mall. Nahihiya pang sumakay si Amor nang pagbuksan siya ng pintuan ng boss niya. Pakiramdam niya tuloy ibang taong boss niya ngayon. Tahimik nilang tinahakandaan pabalik ng kumpanya. Nilingon ni Amor si Ashton at ang aliwalas tingnan ng mukha ng boss niya dahil hindi kunot ang noo niya. Mas naging bata tuloy siyang tignan. Palihim na lang nang umingiti si Amor. Nang makarating sila ng kumpanya na unang lumabas si Amor, dala naman niyang napag-usapan na naman siya kapag may nakakita sa nilang pinagbuksan pa siya ng pintuan ng boss nila. Follow me to my office, Miss Mendez, wika ni Ashton. Sumunod naman si Amor sa kanya. Hindi siya lakad-takbo ngayon dahil mabagal lang din maglakad ang boss niya. Nang makarating sila ng office ay may pagkain na sa center table. Sa dami na imposibleng isang tao lang ang kakain nun. Sit down at sabayan mo akong kumain. Po? Gulat pa ang sadi Amor. Tilingan niya ang mga pagkain at di yun pamilyar sa kanya. Ipinakuha ko na ito kay RJ while we are on our way. Pasasalamat ko for your beautiful and motivational words lately. Ako yung taong hindi madalas magpasalamat at di mo alam ko ito na bang una't huli kong pasasalamat sa iyo. Aniya sa kainilis ang coat niya. Naupo naman na si Amor at bigla siyang nahiya. For real? Baka kasabay niyang kumain ng boss niya. Paano siya makakakain ng maayos nito kung ang kaharap niya ay ang isang Ashton Del Rio? Nilihis naman na ni Ashton ang manggas ng polo niya. Sa kanya inabot kay Amor ang kutsara at tinidor dahil nakatitig lang si Amor sa mga pagkain. Let's eat! Saan ni Ashton? Nahihiyang tinanggap ni Amor ang tinidor at kutsara. Nag-umpisa ng kumain si Ashton habang si Amor naman. Hindi alam kung kakain ba o aalis na lang siya. Pero dahil mukha namang maayos ang boss niya ngayon, nagsimula na rin siyang kumain. Para tuloy siyang pagong na gumagalaw. Hindi siya makakain ng maayos at makakilos. Naiya kasi siya baka mamaya isipin ng boss niya patay gutom pa siya. Bago ko makalimutan, I need you to work on weekend in my house. Help me with the papers I need to finish this week. I'm sorry po. Anas ni Amor, nang lumabas pa sa bibig niya ang inunguya niyang pagkain dahil sa gulat. Nilunok naman na muna niya ang inunguya niya sa kanya ibinaling ang atensyon sa boss niya. Sa bahay niyo po? Pag-uulit niya dahil baka nagkakamali lang siya ng dinig. Hindi ba malino ang sinabi ko? Sambit naman sa kanya ni Ashton. Bakit naman kasi kailangan sa bahay pa nila magtrabaho? Tsaka hindi ba pwedeng gawin na lang nila ito sa office ngayon? Pwede ko naman po sigurong gawin yun sir kapag wala pa ako masyadong ginagawa. Malumanay ang tinig ni Amor. Ayaw niya magtinig na gireklamo. Sa dami ng kailangan nating tapusin ngayong week at kahit na gawin mo siya kapag break time ninyo, hindi mo pa rin matatapos. Bagsak naman ang balikat ni Amor. Yun na lang oras meron siya para sa anak niya tapos magtatrabaho pa siya? Wala namang nagawa si Amor kundi ang tumango. Don't worry, bayad naman lahat ng overtime at ang pagtatrabaho mo sa weekend. Di naman yung bayad ang mahalaga sa kanya eh. Gusto niya makasama ang anak at ang kapatid niya dahil pagdating niya sa hapon nakatulog na sila kaagad. Matapos silang kumain, bumalik na si Amor sa pwesto niya. Nang hindi niya makita si Danica, nilingon niya si Laura. Nasaan si Danica? Mahina niyang tanong dito. Nagpaalam siyang umalis kanina at mukhang importante. Baka bukas na yung babalik. Sagot naman ni Laura na kinatango ni Amor. Miss Mendez po? Tawag kay Amor. I'm here po. Sagot niya namang nakatas pang kamay niya. Tilingnan niya kung sinong tumawag sa kanya at napakunot na lang siya ng noo nang isang delivery boy ang tumatawag sa kanya. Nilapitan siya ng delivery boy at may kinuha ng malaking bag. One Eye Signature Chocolate. Pagkapirma na lang po rito ma'am. Saad sa kanya ng delivery man pero nagtataka ang mukha ni Amor. Sir, wala po akong in-order na kahit ano. Sagot naman ni Amor. Don't worry ma'am, bayad naman na po eh. Pinadeliver na lang po para sa'yo. Anas naman ang delivery man saka binigay kay Amor ang isang papel na kailangan niyang pirmahan. Pinirmahan niya naman na yun saka bahagyang yumuko ang delivery man. Thank you ma'am, enjoy our product po. Masigla pa niyang saad saka umalis na. Tiling na naman ni Amor ang isang chocolate na sa Starbucks pabinili.
Just a thanks again for what you did today, boss. Mabilis inalis ni Amor ang maliit na note sa baso. Binal sa yon dahil baka may makakita pa. Sino nagbigay sa'yo? Maniligaw mo? Ang sweet na naman. Tila kinikilig pang saan ni Laura, pero nakapangiwi na lang si Amor dahil hindi niya ma-imagine ang boss nila ay maniligaw niya. Ano bang nakain ng boss nila ngayong araw? Bakit parang ang bait-bait niya? Napabuntong hininga na lamang si Amor. Naghihintay si Amor na mag-green ang traffic light para makatawid siya. Napangiti siya nang tignan niya isang hot coffee na binili niya sa tapat ng kumpanya nila Ashton. Mag-isa niyang naghihintay sa dulo ng pedestrian lane. Naisipan niya kasing bilhan ng hot coffee ang boss niya bilang pambawi man lamang sa binigay nito sa kanya kahapon. Napatingin na lang si Amor sa isang lalaking naka-headphone na nasa cellphone ang paningin niya. Tatawid na sana to pero namakita ni Amor na hindi pa green ang traffic light ay may rumaragas ang pasasakyan na mabilis na itong hinila. Napasigaw pang binata dahil sa gulat. Naalis tuloy sa tenga niya ang headphone niya. Kung magpapakamatay kayo, wag dito. Tumalan kayo sa building, hindi yung paperwisyo niyo pa yung nakakasagasa. Gago! Galit na sigaw ng driver ng kotse. Saka ito umalis. Abot naman ang kabang naramdaman ni Amor dahil munti ka na yun. Ilang inches na lang ang layo. Tiningnan ni Amor ang binili niyang hot coffee at nanghihinayang doon. Pilulot niya na lang ang baso nito at dahil natapon lang naman ang laman, tinapay na lang sa baserahan. Di niya binigyan pansin ang lalaking hinila niya, pero nakasunod ang tingin ng lalaki kay Amor. Hey, thank you for saving my life. Saad niya kay Amor pero napabuntong hininga lang si Amor. Sa kanya tiningnan ng diretso sa mga mata ang binata. Tama yung driver. Kung magpapakamatay ka, huwag ka naman dami pa ng iba. Alam mo, nasa National Highway ka tapos kumakalakad ka. Kala mo, hihintuan ka ng mga sasakyan para bigyang daan? Masungit niyang saad sa binata. Napapakamot naman sa batok ng lalaki. Saka bahagyang tumawa. Pasensya ka na. Di ko naman balak na magpakamatay eh. Di ko lang napansin na patawid na pala ako. Dahil nasa cellphone mo ang atensyon mo. Naka-headphone ka pa. Kaya paano mo maririnig ang nasa paligid mo? Masungit pa rin anas ni Amor. Nang makita niyang green lights na, aalis na sana siya nang hawakan siya ng kamay ng binata. Kaya kunot noon niyang lingon ng kamay na nakahawak sa kanya. Nahihiya namang inalit sa binata ang kamay niya. Are you mad dahil ba natapon ng hot coffee para lang iligtas ako? Umikot na lang ang mga mata ni Amor dahil doon. Hindi, aalis na ako. Aniya pero pinigilan na naman siya ng lalaki. Papalitan ko yung coffee mo. Hindi na, di naman ako naniningil. Pero bilang pasasalamat na lang din. Let's go. Hayaan mong ibalik ko ang kabutihan mo. Di ko naman yan mababayaran ng pera pero hayaan man namang bayaran ko yung kape mo. Saan nito? Saka hindi na si Amor papasok ng coffee shop. Inis namang inalis ni Amor ang pagkakahawak sa ng lalaki dahil di naman to kilala pero kumakahila. Kala mo close silang dalawa. Hintayin mo ako dyan. Saglit lang to. Nakangiting wika ng lalaki. Wala naman ang ginawa si Amor kundi hintay ng lalaki. Tatanggapin niya na lang para titigan na siya nito. Naupo na muna siya habang hinintay ang lalaki. Nakatingin siya sa binata. Matangkad. Saktong kulay ng balat at may itsura rin pero wala siyang oras para hangaan ng kung sino mang lalaki. Ano nga kayang pakiramdam na nagmamahal ka ng isang tao? Naipilig na lang ni Amor ang ulo niya. Bakit niya ba yun iniisip? Kung meron man siyang mamahaling lalaki, yun lang ang dalawang lalaki sa buhay niya. Ang kapatid at ang anak niya. Nang makalapit ng binata sa kanya, tumayo na rin siya. Sa susunod, hayaan mong ilibre kita ng mas maayos dito. Hindi na kailangan. Wala naman na rin next time eh. Kailangan ko nang umalis dahil baka kanina pa ako hinahanap ng boss ko. Saad niya saka umalis nang makuha niya ng hot coffee na ibinigay sa kanya ng binata. Siya nga pala, I'm Rico. Sana makita pa kita sa susunod para makabawi man lang sa pagliligtas mo sa akin. Nakangiti niyang saad saka umalis na rin. Napataas na ng kilay si Amor pero nang maalala niyang kanina pa siya sa labas, nagmadali na siyang bumalik sa loob ng kumpanya. Humugot pa siya ng malalim buntong hininga dahil kinakaban siyang ibigay ito kay Ashton. Saktong kakatok na sana siya sa pintuan nang may marinig na naman siyang sigaw. Napabuntong hininga na lang si Amor dahil mukhang galit na naman ang boss niya. Kung sa bagay, di naman magiging mabait ang isang tao sa loob lang ng isang araw. Bakit sa kumpanya nila ireklamo to? Investigate about it. God damn it! Napahigpit ang pagkakahawak ni Amor sa kape dahil sa lakas ng sigaw ng boss niya. Pinili niya na lang tumalikod at bumalik sa pwesto niya. Huy, saan ka galing? Bumili kang hot coffee tapos di mo man lang ako binilhan? Wika ni Danica na makita niyang hawak-hawak ni Amor. Para sa boss naman kasi to eh, pero hindi yan ay bibigay dahil baka itapon lang ng boss sa sobrang galit. Ano kasi eh? Hindi niya alam ang dadahilan kay Danica.
Ayaw naman ni Amor na isipin ni Danica na makasarili si Amor para hindi maalala si Danica. Ano ka ba? Baka galing yan sa suitor niya? Kahapon pa siya may natatanggap na ganyan. Sabat naman ni Laura na kinakunot ng noon ni Danica. Ano? Di pa niya makapaniwalang saan? Sa tingin mo, bibili si Amor na para lang sa kanya? Lalo na't kaibigan mo siya? Baka may deliver naman sa kanya gaya nung kahapon. Sagot naman ni Laura kaya nagtatanong ang mga tingin ni Danica kay Amor. Kunwari namang tumawa si Amor at sumang-ayon sa sinabi ni Laura. Alam nga namang sabihin niyang para sa boss nilang kape. No way! Sinong manligaw? Tanong ni Danica kaagad kay Amor. Hindi ko alam. Wala naman kasing pangalan kung kanino nang galing eh. Sagot ni Amor. Hindi kalauna ng asar na mga tingin ni Danica sa kanya. Kilala ko mga tingin na yan, Danica. Pwede ba? Wala akong panahon para sa ganyan. Saka malay ko ba kung sino nagpapadala sa akin? Baka naman kasi paghanga lang, ganun. Magtrabaho ka na nga lang dyan? Aniya pa, saka binaba na sa table niya ang binili niyang hot coffee at tinarap ang computer niya. Pero sino naman ang magbibigay niyan sa'yo? Di mo talaga alam? Di pa rin tumitigil na tanong ni Danica. Napapairap na lang si Amor. Hindi ko alam. Sagot niya at tinalang pinansin ang pang-asal sa kaya ni Danica dahil baka pareho silang walang matapos sa ginagawa nila. Inis namang ginulong ni Ashley ang buhok niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata para pakalmahin ang sarili niya. Ang bilis-bilis niyang magalit. Di mo lang niya makausap na maayos sa kalmado mga empleyado niya. Ayaw na ayaw niya ng kaya naman ng mga empleyado niyang ayusin ang mga problema pero pinaparating pa rin ang mga ito sa kanya. Sa dami na lang iniisip at ginagawa niya, ang dami pang dumadagdag. Naalala naman ni Ashley ang sinabi sa iyo ni Amor na sinubukan niya mag-unwind sandali. Sa tuwing nasa kumpanya na lang kasi siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang magalit at sumigaw. Kinuha niya ang coat niya at lumabas ng kumpanya. Gusto niyang lumayo muna saglit sa nagbibigay ng problema sa kanya. Napatingin na lang siya sa paligid niya nang dalhin siya ng kotse niya sa isang park. Kahit di niya alam kung saan siya pupunta, nag-drive lang siya na nag-drive. Bumaba si Ashley at pumasok sa loob ng park kahit alam niyang mga pamilyang namamasyal dito. Naupo siya sa isang bench. Inihilig ang ulo niya sa sandalan. Pinikit niya ang mga mata niya dahil nasasilaw siya sa sobrang liwanag ng kalangitan. Kinalimutan na muna niya tungkol sa kumpanya ng sagayon. Makapagpahinga naman panandalian ang isip niya. Bakit nga ba pakiramdam niya? Pasan-pasan niya ang buong mundo. Simula nang mamatay ang mga magulang niya sa aksidente, di niya na muling naranasan na maging masaya. Pakiramdam niya nga nakalimutan na ang pakiramdam na yon. Naimulat na lang ni Asha ng mga mata niya nang tumama sa binti niyang bola. Tinignan niya ang bata nakatama sa kanya at bakas ng takot sa mga mata niya. I'm sorry po, di ko po sinasadya. Mahina niyang wika. Pinulot naman ni Asha ng bola sa kaniya sinanyasan ng batang lumapit. Dumako ang paningin niya sa suot-suot niya na lamang na kwintas at yung pendant nito. Nakikilala niya naman ang bata. Siya ang anak ni Amor. Don't worry, I'm not mad. Are you okay? Malumanin itong tanong sa bata. Nahiya namang tumungo ang bata. Bahagyang umapo si Ashton para magpantay ang tingin nila ng bata. What's your name? Tinitigan sa ni Gabriel sa mga mata niya pero ibinaba niya rin ang paningin niya dahil sa takot niya kay Ashton. Don't be afraid. I'm sorry for what happened last time. Are you mad at me? Malambing niyang tanong pero hindi nagsalita ang bata. Naisip naman ni Ashton baka hindi siya naiintindihan ng bata sa pag-i-English niya. Why am I talking to him in English? Natatawa pa niyang sad sa sarili. Okay, anong pangalan mo? Galit ka pa ba sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo last time? Pasensya ka na sa ginawa ko ha? Di na kasi nakapag-isip ng maayos ang kuya nun. Aniya pa rin pero nanatiling na kayo ko ang ulo ng bata. Hinawa ka ni Asha ng baba ni Gabriel para magbantay ang mga mata nila. Are you not mad at me? Na po ba? Nahihiya at natatakot na tanong ni Gabriel. Bigla tuloy na guilty lalo si Ashton. Mukhang natakot niya nga ng sobrang bata. Hindi ako galit. Pagpasensya mo na ako sa ginawa ko. May kailangan ba akong gawin para mapatawad ako ng isang gwapong bata? Nakangiti niyang wika. Ipinapaaliwalas niyang mukha niya para mas makonvince ang bata na hindi siya galit at sincere siya sa paghingi ng tawad. I am not mad po. I am just scared po that you will be mad at me again. I don't know what I did wrong po eh. Nahihiya pa niyang saan. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ni Ashton sa bata at ramdam na ramdam niya iyon. Hindi siya lumaking may kasamang maliit na kapatid. Hindi rin naman siya mahilig sa bata pero bakit pakiramdam niya? Ibang-iba ang batang nasa harapan niya. Para bang ang lapit-lapit ang loob niya. So you understand me lately? You know how to speak in English? Dahan-dahan tumungo si Gabriel. Nakanguso pa ang bibig niya. Di niya matignan ng diretso si Ashton. Okay,
I'm glad that I saw you here para na rin makahingi mo lang ng sorry sa'yo sa ginawa ko nitong nakaraan. Do you want something para naman makabawi ako sa ginawa ko sa'yo? Umiling naman si Gabriel kaya parang kinurot ang puso ni Ashton sa sagot ng bata. My mom told me po na huwag tumanggap ng kahit ano from strangers. Napatango-tango at natuwa si Ashton sa sagot ni Gabriel dahil naiintindihan niya iyon. Sa panahon kasi ngayon mahirap na magtiwala sa mga tao lalo na kapag hindi mo kilala. Naturuan ka ng maayos ng mommy mo. Glad to hear that. Alam mo ang dapat mong gawin. Are we okay now? Naglalambing ang mga tinig niya at nakikiusap ang mga mata niya kaya hindi kalaunan ngumiti sa kanya si Gabriel. Ang mga ngiti niyang tila naggagayuma si Ashton dahil hindi niya maalis ang mga titig niya sa bata. Opo, magalang niyang sagot. Okay, can we start over again? I'm Ashton, and you are? Inilahad ni Ashton ang kamay niya sa harap ng bata. Malukod naman yung tinanggap ng maliit na kamay ni Gabriel. Gabriel po, yun po ang pangalan ko. Tila komportable niya namang sagot kay Ashton. Gabriel, tatango-tango niyang aniya. You have a beautiful name, Gabriel. Nakangiti niyang saad. Napadako naman ang tingin ni Ashton sa kwintas si Gabriel. Pwede mo bang alagaan para sa akin ang pendant mo? We have the same pendant and it's important to me as well. So can you please take care of it for me? Napahawak tuloy si Gabriel sa pendant niya. Saka niya tinignan si Ashton. Oo naman po. My mom told me galing po ito kay daddy and if you want me to take care of it, kahit hindi niyo po sabihin, I will. Hindi napigilan ni Ashton na hindi kurutin ang pisngi ni Gabriel. Natutuwa na tuloy siya sa bata. Ilang minuto pa lang sila nagkakausap pero iba na ang pakiramdam ni Ashton sa kanya. Tila bang lapit-lapit nila sa isa't isa, tila mamatagal na sila magkakilala. Gabriel! Dinig nilang tawag sa pangalan ni Gabriel. Bigla namang kinabahan si Gabriel nang marinig niya ang tawag sa kanya ng tito niya. Si Tito Kevin ko na po yun. Siguradong kanina pa po niya ako hinahanap. Saad niya? Gabriel! Mas dalo pang natalanta si Gabriel na makita na siya ng Tito Kevin niya. Mabilis nilapitan ni Kevin si Gabriel at nilayo ito kay Ashton. Tumayo naman na si Ashton sa kanya tinignan si Kevin na salubong ang mga kilay. Kayo na naman? Balak nila naman bang kunin sa pamangkin ko ang pena na pilit yung inaangkin? Lumaban naman po kayo ng patas. Hindi yung ang liit nito bata pinapatulan nyo. Porket walang magawa kundi umiyak lang? Saad niya kay Ashton. Naiintindihan naman ni Ashton ang galit ni Kevin dahil sa ginawa niya noong nakaraan. Bumuntong hininga lang si Ashton. Hindi ako nagpunta rito para kunin sa pamangkin mong pendant. Kung ganun, anong ginagawa ng katulad nyo rito? Sinusundan nyo ba kami para makahanap ka ng tiyempo na makuha sa kanyang pendant? Umiling naman si Ashton. Hindi yun ganun. Nakita lang kami rito at kinausap ko lang siya. I want to apologize for what I did. Malumanan niyang wika pero tila hindi kumbinsido si Kevin sa sagot ni Ashton. Tama po siya, Tito. Actually po, we're okay now kaya huwag ka na pong magalit sa kanya. He even apologized to me na rin po. Singit naman ni Gabriel kaya napatingin sa kanya si Kevin. Di naman marunong magsinungaling ang pamangkin niya dahil sa laki na takot niya sa inyong to. Kayong dalawa lang ba? Gusto niyo kumain muna tayo sa malapit na resto rito. My treat. Pambawi na rin sa inyong dalawa. Pag-aaya niya. Salamat na lang po pero hindi kami sumasama sa taong di naman namin kilala. Let's go, Gabriel. Hinawakan niya na si Gabriel sa kamay at inakay na ito pero di pa man sila nakakalayo nang bumitiw sa kanya si Gabriel at bumalik kay Ashton. Gabriel, I said let's go. Anas ni Kevin kay Gabriel. Sandali lang po, Tito. Sagot niya, saka niya hinarap si Ashton. Bahagya namang umupo si Ashton para magtapat sila ni Gabriel. Inalas ni Gabriel ang bracelet niya sa kanya hinawakan ang kamay ni Ashton at binigay yon. Sa inyo na lang po yan bilang pangako ko po na alagaan ko pong mabuti ang pendant. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Aalis na po kami. Aniya saka mabilis tumapo kay Kevin. Tumalikod naman na sila tuloy nang umalis. Napatingin na lang si Ashton sa bracelet ni Gabriel na na-adjust naman. Saka siya matamis na napangiti. Hindi niya maintindihan ang gaan ng pakiramdam niya ngayon. Akay-akay na ni Kevin si Gabriel pa uwi dahil baka mapagalitan pa siya ng ate niya kapag nalaman itong nawala sa paningin niya ang bata. Diba sinabi ko sa iyo huwag kang lalayo sa akin? Sa tingin mo ba matutuwa ang mommy mo kapag nalaman niya to? Mahinahon niyang pinagsasabihan ng pamangkin niya. Totoo bang sinasabi ng lalaking yon? Hindi ka niya pinuntan dito o hindi niya kinukuha sa iyong pendant mo? Tanong pa niya rito na mabilis naman ikinailing ni Gabriel. Nilalaro ko po kasi yung bola ko, tapos napalakas po yung sipa ko. Sa kanya po tumama, hiluksad nga kanina Tito eh. He's not mad at me anymore and he even apologized na po. Diba sabi ni mommy, don't judge the book by its cover? Di naman kasi natin alam pinagdadaanan ng lahat kaya sino ba tayo para husgan sila ng ganun kadali?
Tito, he is sincere naman po kanina and I already accepted his apology. Magarang na sa ni Gabriel. Napangiti at nagulo na lang ni Kevin ang buhok ng pamangkin niya. Kung makapagsalita, kala mo tanda-tanda na, iyakin naman. Sigurado ka bang niya tinanong ang tungkol sa pendant mo? Tanong pa ni Kevin. We talked about it and you want people to take care of it, Tito. That's why you gave your bracelet. Bigay yun ng mommy mo ah. Paano kung hanapin niya sa'yo? Then I will tell her the truth. Sabi ni mommy kung meron man akong dapat alagaan, yun ay ang pendant ko. Saka alam ko po mahalaga sa kanyang pendant na nasa akin, kaya in exchange, I gave him my bracelet. Nagpatuloy na silang dalawa sa paglalakad. Napis na lang ni Kevin ang pisngin ng pamangkin niya. Ang mundo nila ng ate niya, tila mas sana nagliwanag nang dumating sa buhay nila si Gabriel. Kahit na pala isipan kay Kevin kung paano nabuo ang pamangkin niya, gayong wala namang karelasyon ng ate niya. Di niya maiwasang iniisipin na may ginawa ang ate niya para lang mailigtas ang buhay niya. Pero dahil pareho naman silang masaya sa pagdating ni Gabriel, tiya na masyadong inisip yun. Nang mapakabalik si Ashland sa office niya, pinapaikot-ikot niya sa palapulsuhan niyang bracelet na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Hindi ganun kalaki ang value nito pero pakiramdam ni Ashton, napakalaki ng value nun sa puso niya. Di niya natuloy maintindihan ang sarili niya. Ang bilis niyang na-attach sa bata. Doble ang pagkakaikot sa bracelet kapag si Gabriela may suot, pero nang si Ashton na isang ikot na lang yon para magkasya sa kanya. Excuse me sir, ito na po yung may mga papeles na kailangan ninyo. Wika ni Amor na makapasok siya sa office ng boss niya. Ilagay mo na lang dyan. Ani ang lima lang tinitingnan si Amor. Ibababa na sana ni Amor ang mga papeles nang mapadakaw ang mga mata niya sa suot-suot na bracelet ni Ashton. Naipilig niya lang ang ulo niya dahil sa dami na magkakapareho sa mundo. Imposibleng sa anak niya ang bracelet na yon. Lumabas na si Amor at bumalik na sa tabi ni Danica. Anong balak mo bukas? Pupunta ako sa inyo ha, para man makita ko ulit si Gabriel. Sigurado malaki na yun at di na ako kilala. Pagdadaldal ni Danica pero napabuntong hininga na lamang si Amor. May trabaho pa siya bukas. Pwede bang sa susunod ka na lang dumalaw? Wala kasi ako sa bahay bukas eh. Tila walang ganang wika ni Amor. Bakit? May pupuntahan ka? Weekend naman bukas ah. May trabaho kasi ako kasama ni Sir Ashton. Marami raw siyang dapat tapusin kaya pati ako kasama. Aniya, bagsak pambalikat niya at di man lang niya mailabas ang anak at ang kapatid niya. Para naman sana nakapamasyal sila sa Manila. Ganun ba? Sige, sa susunod na nga lang, samahan mo na lang siya dahil baka mayari ka pa. Saad naman ni Danica. Tumango na lang si Amor sa kamaling pinagpatuloy ang ginagawa niya. Imbes na maging productive siya ngayong araw dahil weekend bukas pero pakiramdam niya, tamad na tamad siya dahil may trabaho pa siya na weekend. Oo nga pala, kung puntahan ko na lang kaya sila bukas, lalabas kaming tatlo, total kilala naman ako ni Kevin eh. Pahabol pa ni Danica. Talaga? Can you do that? Tila sabing na naman si Amor dahil kahit di siya kasama ng anak at ng kapatid niya, basta naipasyal silang dalawa. Oo naman, wala rin naman akong gagawin bukas eh. Ako nang bahala sa kanilang dalawa. Tuon mo na lang muna ang atensyon mo sa trabaho mo para maaga mong matapos. Napangiti naman si Amor. Mabuti na lamang para nagkita sila rito sa Maynila. Dahil kung hindi, hindi niya alam kung ano magiging buhay niya sa kumpanya. Malamang nakatutok lang siya sa gawain niya at baka napapansin na lang siya ng laway sa maghapon. Dumaan na maghapon na yon at kinabukasan, maaga rin nagayak si Amor pero hinintay na muna niya si Danica dahil susunduin niya mga bata. Bumili ka na rin Kevin ang gagamitin mo sa pagpasok mo para sa susunod na buwan. Tumawag ka na lang sa akin kapag kulang para madagdagan ko. Baunan mo ng short at mga damit si Gabriel in case lang. Pagbibilin pa ni Amor habang hinihintay sila ni Danica. Biligyan niya na rin ang perang kapatid niya para sa kanila ni Gabriel. Sige po ate, sagot naman ni Kevin. Chinek naman na muna ni Amor ang lumabas para sa labas na lang nanghintayin si Danica. Hey! Nakangiti namang tawag ni Danica dahil saktong paglabas nila ay siyang pagdating niya rin. Ikaw nang bahala sa kanila ha? Pasensya ka na. Bawi na lang ako kasi sa susunod. Ano ka ba? Kung makapagsalita ka para ibang tao naman kay sa akin eh. Huwag kang mag-alala sa kanilang dalawa. Ako na ang bahala. Hi baby Gabriel. Ang gwapo-gwapo naman ng batang to. Nanggigigil pa niyang saad kay Gabriel sa kahit o kinuha kay Amor. Pakabait ka baby, okay? Huwag ipilit ang hindi mo makukuha. Just enjoy your day. Bilin pa ni Amor kay Gabriel na masigla namang kinatango ng binata. Don't worry po mommy. Sagot niya naman sa kasi hinilikan ni Amor sa pisngi. Aalis na ako, mag-iingat kayo. Kumawag na lang sila sa pag-alas ni Amor dahil baka kanina pa naghihintay si Mang Pasing sa highway. Pagdating niya sa highway, nandun na nga si Mang Pasing at naghihintay na sa labas ng kotse.
Pasensya na po kayo kung natagalan ako. May inayos pa po kasi ako eh. Ani ang namakalapit siya. Ayos lang iha. Halos kararating ko lang din naman. Ipinagbukas na ni Mang Pasing si Amor ng pintuan. Nakaramdam pa siya ng hiya dahil para siyang pinaglilingkuran nito. Gayong sekretary lang naman siya. Nasabi na ni Ashton kahapon na ipapasundo niya si Amor dahil para diretso na sa bahay ni Ashton. Tahimik lang nakatao sa bintana si Amor. Pinagmamasan ng tanawin sa labas. Samantala, maaga pa lamang nasa bahay na ni Ashton si Catherine at bihis na bihis ito. Naupo siya sa kama ni Ashton habang nagbibihis naman si Ashton. Hindi ba pwedeng hintayin mo na lang ako sa baba? Nagbibihis pa ako, Catherine. Blanco niyang saan pero parang wala namang pakialam si Catherine. Eh ano naman ngayon kung makita kong katawan mo o ang buo mo pang katawan? Ikakasal lang din naman tayo, Ashton. Nagpunta ako rito. Pero hindi naman ako magtatagal dahil alas 9 ang flight ko. Natigilan naman si Ashton sa sinabi ni Catherine. Flight? Wala siyang alam na may pupuntahan si Catherine. And where are you going? Biglang napangiti naman si Catherine sa tanong ni Ashton kahit na nakatalikod to sa kanya. Bago yun ah. Nagkaroon ka ng interes kung saan ako pupunta. Sa New York kumalak mag-take ng exam sa lawyer para naman makasama ko rin sila mom and dad sa district office. Kailangan ko magpataas ng rango para naman di nakakaya sa parents ko. Masaya niyang sagot. Sa tingin nagpapaalam siya kay Ash na aalis siya, tahimik lang ito pero ngayon nagawa niya magtanong. Do you really need that? Kahit naman wala kang gawin sa mataas na posisyon ka pa rin naman ilalagay because of your parents. Blanco lang niyang wika. Kilala sa buong bansa ang pamilya ni Catherine bilang magagaling na mga lawyer. Kayang-kaya nilang baliktarin ang lahat in just one snap of their fingers. Well, mas maganda pa rin yung may napapatunayan ako. Mawawala ako na ilang buwan dahil doon na rin ako magre-review. Nakausap ko rin pala sa chairman. Nabalitaan kong ginawa niya sa'yo kaya ako nakikipag-usap sa kanya. Sinabi kong ako ang hindi pa handa sa kasal natin. Sana naman sa pagbalik ko handa ka na, Ashton. Kapag nakapasok na ako sa district office, magpakasal na tayo. Natigilan si Ashton sa sinabi ni Catherine. Kasal? Ganun ba sila ka-excited para sa bagay na yan? Pumayag si chairman sa gusto kong mangyari. Mahaba naman na rin sigurong ilang buwan na mawawala ako para sa paghanda mo sa kasal nating dalawa. I hope this time hindi mo na ako ipagpapaliban pa. Huwag mo naman sana iparamdam sa akin ako lang excited sa kasal na to. Di nakapagsalita si Ashton. Bakas ang sakit sa tinig ni Catherine pero hindi siya nakasagot. Part 7, Amor. Papasok naman na si Amor sa subdivision ni Ashton na makasalubang lang sa sakya ni Catherine. Hindi nila nakita ang isa't isa dahil parehong nasa kabilang side ng pwesto nila. Nandito na tayo, iha. Wika ni Mang Pasing nang tumigil sila sa isang napakalaki at napahagandang bahay. Napatingin na lang si Amor. Magtataka pa ba siya sa laki ng bahay ng mga Del Rosario? Gayong sila sa mga taxpayers ng bansa? Naungunang negosyo nila at kilalang kilala sila. Kung nilibutin din ni Amor, baka kulangin na maghapon niya para puntahan lahat ng sulok ng bahay, ng mansyon. Giniyan naman na ni Mang Pasing si Amor sa loob ng bahay ni na Ashton. Inililibot ni Amor ang palingin niya dahil ito ang kauna-unahan niyang nakapasok sa isang malaking bahay. Namamangha na lamang siya sa mga nakikita niya dahil mga gamit pa lang alam niyang milyon na ang halaga. Mas lalo pa siya namangha sa napakalaking chandelier sa itaas. Sa laki at ganda niyon, kaya na siyang bilhin ito. Hintay mo na lang si Sir Ashton sa sofa, baka nasa itaas pa yung natagbibihes. Salamat po, anas ni Amor. Naiwan naman na siyang mag-isa sa sala habang abala ang mga mata niya sa kakatingin sa mga gamit sa bahay nila Ashton. Sa laki ng bahay, napuntan ba nila lahat ng sulok nito araw-araw? Mukhang pupunta ka pa lang sa kusina pagpapawisan ka na sa paglalakad eh. Wika pa niya sa sarili niya. Hanggang tingin lang siya sa mga nagaganda nila mga gamit dahil baka kulang pang sa kanya sa isang taon para bayaran ang mga yon kapag nasira niya. Napaayos lang siya ng tayo na marinig niya ang yabag na nagmumula sa hagdan. Good morning po, sir. Bati niya rito sa kasiyabahag niyang yumuko para magbigay galang. Tiringala niyang nasa hagdan pero pareho silang napakalot ng noo nang makilala nilang isa't isa. Hey, what are you doing here? Nakangiting tanong ni Rico. Nagtataka namang nakatingin sa kanya si Amor. Natatandaan niya si Rico dahil ito yung lalaking parang bata kung tumawid na muntik ng masagasaan. Ikaw, ang anong ginagawa mo dito? Balik namang tanong sa kanya ni Amor. Kaya natawa sa kanya si Rico. Buwaba naman na muna si Rico dahil nakatingala sa kanya si Amor. It's because I live here? Patanong niya pang saan. Lalo nagsalubong ang mga kilid ni Amor dahil dito siya inihatid ni Mang Pasing. Gayong ang boss niyang ipinunta niya rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba ako? Nangaasar niyang tanong kaya napangiwi si Amor sa kanya. Nandito ako para kay Sir Ashton. Dito ko inihatid ang driver niya.
Napatango-tango na lang si Rico sa kanilapitan si Amor. So, you are his new secretary? Kung ganun, totoo pala talagang narinig ko. Naiiling pa niyang saan? Nagpalit na naman pala siya ng secretary. Kala ko pa naman akong pinunta mo rito. Magkakaroon na sana na magandang mangyayari sa araw ko. Natatawa niyang sambit pero naaasiwa naman sa kanya si Amor. Ewan ba niya kapag feeling niya kasi nilalandi siya? Tila ba nandidiri siya? Hindi kasi siya sanay. Kaibigan mo si Sir Ashton? Pag-iiba niya na lamang ng usapan. Nope, I'm his brother. Half-brother, Rico del Rosario. Pagpapakilala niya. Akalain mo ngang ang liit ng mundo dahil nakilala pa ni Amor ang kapatid ng boss niya. Bakit magkaibang magkaiba silang dalawa? Si Ashton masyadong seryosong tao, samantalang si Rico palabiro at palangiti. Ang layo-layo kay Ashton. Bakit nga ba siya nila pinagkukumpara? Bago yun na. Itong kauna-una ni Kuya na mag-uwi ng sekretary niya rito, may namamagitan ba sa inyo? Nanlaki naman ang mga mata ni Amor sa sinabi ni Rico. Ano ka? Hindi ako ganong babae no, saka wala akong oras para sa ganyang bagay. Pinapunta niya ako rito dahil may kailangan kaming tapusing trabaho. Hindi ka lang mahina sa pagtawid no? Ang dumi rin pala ng utak mo. Mas dalang natawa si Rico dahil sa reaksyon ng mukha ni Amor. Bakas ang inis na sa sinabi niyang may relasyon sila ng kuya niya. Do you know each other? Naagaw ang atensyon nilang dalawa nang marinig nila ang malamig na tinig ni Ashton. Tilingnan ni Amor si Ashton at nagbigay galang dito. Good morning po sir. Bati ni Amor sa kanya. Don't flirt with my secretary Rico kung ayaw mong mapaalis sa pamamahay na to. Masungit na namang wika ni Ashton pero bahagya lang umiti si Rico. Pati ba personal kong buhay pinakakilaman mo na ngayon? We know each other kaya ako siya kinakausap. Masama na bang kausapin ang secretary mo dahil kilala ko? Naiilang naman na si Amor sa sagutan ng dalawang magkapatid. Mukhang hindi sila magkasundo base pa lamang sa pag-uusap nilang dalawa. Tiningnan ni Ashton si Amor pero nakayoko na ito. Do you know him? Baling natanong ni Ashton kay Amor, kaya't napangat ang tingin si Amor. Nakilala ko lang po siya sa tapat ng kumpanya. Mahinang sagot ni Amor. How? Napakunot na lang ng noo si Amor. Interview ba to? Dapat ba malaman pa niyang bawat detalye? Ano naman ngayon sa kanya kung paano sila nagkakilala? She saved my life. Kailangan ba malaman mo pang lahat? Empleyado mo nga siya pero hindi mo hawak ang buhay niya. Aalis na ako. Gawin na lang kung anong gagawin niyo. Seryosong saan ni Rico sa kanya binilingan si Amor. Nice to meet you again, lady. Nakangiti niyang saad kaya naningkit ang mga mata ni Ashton na nakatingin kay Amor at Rico dahil kapag siyang kausap niyang seryoso ng kapatid niya. Pero pagdating kay Amor, akala mo isang anghel na napakaamo ng mukha, may pangiti-ngiti pa. Don't fall for him. Baka isama ka lang niya sa mga listahan niya. Anas ni Ashton sa kanilang pasan si Amor. Palihim na lang na napapairap si Amor dahil ano bang akala nila sa kanya? Ganon kadaling mahulog? Magkapatid nga sila. Akalain mo nga naman na inisip pa nilang dalawa na magkakaroon siya ng kalaguyo sa isa sa kanila. Sumunod na lang si Amor kay Ashton hanggang sa makarating sila sa napakaganda at napakalawak na hardin nila Ashton. This heavenly place is so beautiful. Para kang hinihili ng halimuyak ng mga bulaklak at ang sariwang hangin na umiyakap kay Amor. Ang ganda sanang libuti ng buong hardin kaso hindi naman ito ang pinunta niya dito kundi ang trabaho. Naupo na siya sa tapat ng boss niya at napakaraming papeles nga ang nasa ibabaw ng lamesa. Sana naman matapos sila bago lumubog ang araw. Anas pa ni Amor sa kanyang sarili. Sinimulan na nila ang trabaho nila pero naaagaw ang atensyon ni Amor sa suot ni Ashton na bracelet. Kilala niya ang lahat ng mga gamit ng anak niya. Coincidence lang ba ang lahat? Pareho sila ng pendant tapos ngayon pareho pa rin sila ng bracelet? Naipinig na lang ni Amor ang ulo niya. Kung ano-ano naman lang iniisip niya. Posible ba yon? Gaya nga ng sinabi niya, sa damit ng gamit dito sa mundo, hindi imposible nagkakapare-pareho ang iba sa mga gamit. Seryoso niya nang ginagawa ang mga trabaho niya, habang ang boss niya naman may kausap paminsan-minsan sa cellphone niya, at base pa lamang sa pinag-uusapan nila, it's about business na naman. Ganto ba talaga siya? Hanggang weekend, nagtatrabaho pa rin. Ang dami-dami na nga nilang pera pero nagpaparami pa rin sila, kaya mang walang oras para sa mga sarili nila eh. Maya-maya naghatid na ng iba't ibang mga merienda ang mga katulong nila Ashton. Lahat masasarap, itsura pa lang. Kung pwede lang sana mag-uwi si Amor para sa anak at kapatid niya, paniguradong magugustuhan nila. Kaso masungit nga palang boss niya, baka mamaya iba pang isipin sa kanya. Magmerienda at magpahinga ka na muna. Saad ni Ashton, sa kanya iniwan si Amor sa hardin. Napapangiti na lang si Amor sa bawat pagkagat niya ng mga desserts. Pero nakakaramdam siya ng guilt dahil nakakain siya ng masarap na pagkain ngayon.
Pagkatapos ang anak at kapatid niya, hindi alam kung anong mga kinain. Gusto niya na lang matapos sa maghapong ito. Minsan napapatitig si Amar kay Ashton at kahit ang ilang segundo, hindi man ang naalis ang pagkakakunot ng noon niya. Ramdam ni Amor ang pagiging boring ng buhay ng boss niya kahit na siya pa ang pinakamayaman sa bansa. Lumipas ang maghapon na yun at nagpainat na lamang si Amor dahil sa ngalan niya. Mabuti nilang pala tatapos na nila lahat dahil kung hindi baka bumalik pa siya bukas. Naglakad naman na sila papasok ng bahay ni Ashton na tila ba ilang minuto pa sila naglakad bago sila nakarating sa sala. Mang Pasing, pakihatid lang siya sa kanila. Utos ni Ashton na kinatangon naman ang driver niya. Aalis na sana si Amor nang tawagin pa siya ng boss niya kaya nilingon niya ito. Napatingin siya sa daladala nitong tila baonan na ibinalot sa tela. Napakunot na lang na noon si Amor nang tila ba patulak pang ibinigay sa kanya ng boss niya ang daladala nito. Iuwi mo na lang ang mga luto ng mga cook namin dito dahil wala na rin namang kakain yan. Blanco pa rin ang mukha niyang wika. Nakaramdam naman ng tuwa si Amor dahil kung ang laman nito ay mga desserts na kinain nila kanina, paniguradong matutuwa si Kevin at Gabriel. Hindi yan naman ipinahalata na tuwang-tuwa siya dahil baka mapag-isipan pa siya ng boss niya na hindi maganda. Salamat po, sir. Yokong wika na lang niya at tatalikod na sana si Amor nang may pahabol pang sinabi si Ashton. Take your son tomorrow to my company. I want to give him something. Tinanghali na gising si Amor dahil sa pagod puyat nang ipasyal niya ang kapatid at ang anak niya noong Linggo. Ngayon gusto niya lamang mag-teleport papuntang kumpanya dahil paniguradong hindi siya aabot sa oras. Mapapagalitan siya nito. Bakit ba kasi nakalimutan niyang Linggo na nga pala kahapon? Dahil sa pagtatrabaho niya ng Sabado akala niya Friday pa lang yun. Bago pa man sa ibaba ng tricycle, nilagay na muna niya sa bag niya ang suklay niya. Mabilis niyang tinakbo ang entrance ng kumpanya. Sandali! Sigaw pa niya na makita niyang pasarado ng elevator. Napakunot naman ang noo si Ashton na makita niya ang sekretary niyang sumigaw kaya kahit na may kasabay siya mga empleyado niya, mabilis niyang binuksan ang elevator para makaabot si Amor. Nanlaki na lang ang mga mata ni Amor nang boss niya ang nakita niya. Good morning po, sir. Nakayuko niya ng saad. Akala niya makakataka siya sa boss niya dahil late siya ngayon. Kung sinuswerte ka nga naman at talagang nagkita pa sila sa elevator. Naghihintay lang naman ang mga kasabay ni Ashton ng mga empleyado. All of you, get out! Mga salitang halos magpatigal din ang mundo na mga empleyadong papasok pa lang din sa mga kani-kanilang department. Kung lahat sila lalabas, mas lalo silang malilate. Bagsak ang mga balikat nilang lumabas hanggang si Ashton lang ang natitira sa loob. Naguguluhan naman ang mga mata ni Amor dahil hindi naman siksikan sa loob para palabasin ang boss niya ang mga empleyadong kasabay na. You! Get in! Gulat na tinuro ni Amor ang sarili niya. Sa kanya tinignan ang mga empleyadong nakatingin at nagtataka lang din sa kanya. Kailan pa ginusto ng boss nila na makasabay siya sa kaisa-isang empleyado niya sa loob ng elevator, lalo na't babae pa? I said get in! May diin ng wika ni Ashton kaya nakayokong pumasok si Amor. Ano naman bang trip ng boss niya? Siya tong nalate at nahuling pumasok sa elevator tapos kung sino yung mga nauna sila pang mahuhuli? Nakapamulsa lang naman ang mga kamay ni Ashton. Blanco lang ang mukha niya habang nakayuko lamang si Amor. Pagagalitan at sisigawan ba siya dahil late siya? Kaya ba pinilabas niyang lahat ng mga empleyadong kasabayan niya? Who is she? Takang tanong na isa sa mga empleyadong napalabas sa elevator. Ang alam ko, bagong sekretary ni sir. Sagot naman ang isang babae. Lahat sila'y napapamuntong hininga at napapakamot na lang sa batok. Sekretary niya? Ang alam ko, hindi niya sinasabay sa kanya mga naging sekretary niya. Saka kailan pa tinolitin sa pagiging late ng sekretary niya? Daldal pa na isang lalaki. Baka pagagalitan niya? Patanong namang sagot na isa pa nilang kasama. Pagagalitan? Hindi ba't kapag may pinapagalitan siya kahit sinong empleyado niya, sinisigaw niya yun sa harap ng mga empleyado? Kailan pa niya pinagalitan ng mga empleyado niya in a private? Sumang-ayon naman silang lahat at taguguluhan na sa inaasal ng boss sila ngayon. I waited here yesterday but you did not show up. Malamig na saan ni Ashton habang nasa loob pa sila ni Amor. Hindi naman nakalimutan ni Amor ang sinabi ng boss niya noong Sabado na gusto nitong dalhin ni Amor si Gabriel sa kumpanya pero hindi pumunta si Amor. Para saan po ba, sir? May nagawa po bang mali ang anak ko? Magalang ang tanong pero nilingon siya ni Ashton. Ganun ba ang tingin ninyo sa akin? Pumapatol sa bata? Tanong niya pero nagkibit balikat na lang si Amor. Ano bang gusto niyong isipin ko? Anas ni Amor sa kanyang isipan. I just want to apologize sincerely to him for what I did. Wala akong balak sakta na gawin sa kanya. I admit my mistake and I just want to give him something for peace offering. Ang akala ni Amor nagbibiro lang ang bosa ng Sabado. Pero seryoso pa rito sa sinabi niya?
You don't need to give him a peace offering, sir. Kung talagang nagsisisi o nagigilty na po kayo sa ginawa ninyo sa kanya, okay na po yun sa amin. Sorry is enough. Hindi niya po kailangan tumanggap ng kahit ano po mula sa inyo. Napatitig si Ashton kay Amor dahil may pagkakapareho ang sinabi sa kanya ni Gabriel noong nagkita sila at sinabi ni Amor ngayon. Hindi nga alam ni Ashton kung bakit niya ito ginagawa eh. First time niyang ma-attach sa isang bata o baka naman kasi dahil ito ang bata na kausap niya lamang sa mga nakalipas sa taon. I went to your apartment too but no one is there. Po? Gulat niyang tanong. Sinong boss naman ang pupunta na sekretary niya sa tinutuloyan nito? Nang bumukas ang elevator na unang maglakad si Ashton habang nakasunod naman sa kanya si Amor. Follow me to my office. Saad ni Ashton kaya walang nagawa si Amor kundi ang sumunod sa boss niya sa opisina. Nahihiya nga siya eh dahil bakit pa kasi nagpunta pa ito sa apartment nila kahapon? Ano ba kasing trip ng boss niya? Ginagawa niya ba ito dahil lang sa pendant? Oo, naiintindihan niyang mahalaga sa boss niyang pendant na yon, pero may patuloy na ba siyang kanya nga ba yun? Nang makapasa sila sa office niya, tinanggal kagad ni Ashton ang coat niya at ibinaba ang bag niya. Nang makapasa sila sa office, tinanggal kagad ni Ashton ang coat niya. Umupo siya sa swivel chair at diretsyong mata niyang nakatingin kay Amor. I buy him a peace offering at kung hindi ko man yun may bibigay sa kanya, kanina ko pa ibibigay. Anito kay Amor. Hindi na alam ni Amor kung ano pa bang isasagot niya. Ganito lang ba talagang boss niya? For real? Tinamaan siya ng konsensya. Ang pagkakaalam niya at base sa mga narinig niya ay talagang matindi pa sa tigre ang ugali ng boss niya. Buti nga at ang tigre may pag-asang umamo, eh ang boss ba nila? Ihahatid na kita mamaya para diretsya kong maibigay sa anak mo ang mga binili ko para sa kanya. Pero sir, nakagat na lang ni Amor ang pangibaba niyang labi dahil napalakas ang sigaw niya. No more buts, Miss Mendez. Anong gusto mong gawin ko? Itambak sa kotse ko mga pinamili mo? Sino ba kasi nagsabi sa iyong bilhan mong anak ko tapos ngayon magre-reklamo ka na natatambakan ng kotse mo? Hindi niya yon sila tinig pa ni Amor. Pinili niya na lang matahimik. Bahala siya kung ako magpapatid sa kanya. Aniya pa sa sarili. Reviewin mo yan lahat. Ibigay mo sa akin mamaya. Utos niya na kaya kinuha na ni Amor ang mga papeles na nasa harapan ni Ashton at tumabas na ng opisina ng boss. Ganun ba talaga siya kapag tinamaan ng konsensya? Buti nga. Napairap na lang si Amor. Nasa maayos pang pag-iisip niya, di siya gagawa ng ikagugulo ng buhay niya. Hindi pa siya nasisiraan ng bait para magpahatid sa boss niya, no? Kapag ginawa niya, hindi pinutakti na siya ng mga empleyado ng kumpanya. Huy, tulala ka dyan. Hindi ka pa ba kakain? Ago atensya kung saan sa kanya ni Danica. Tinignan ni Amor ang oras at napabuntong hininga na lamang siya. Sa sobrang tutok niya sa ginagawa niya, hindi yan ang namalayang pang oras. Tanghalian na naman lang pala. Sabay na silang nagtungo ng cafeteria nila at papasok pa lang nila, ingay kagad ng kasabay nilang empleyadong sumalubong. Nang makakuha sila ng pagkain nila, pumesa na silang tatlo sa gilid kung saan malapit sa glass wall. Nandito pa rin siya? Nagbabago na ba si sir? Para kasing nakakapanibago siya ngayon sa bagong sekretary. Balita ko late siya kanina at imbes na sigawan siya sa harap ng mga empleyado, pinalabas pa rin ni sir yung mga empleyadong kasabay niya para lang masorong sekretary niyang yan. Chismisa ng mga kababaihan sa kabilang table habang nakatingan sila kay Amor. Pero di ba may inalis siyang sekretary dati na na-late lang? Sunod pang wika ng isa na silang ayunan naman nila. Nakatingan silang lahat kay Amor na kumakain na ngayon at dahil naramdaman ni Amor na may nakatitig sa kanya, tinignan niya ang ilang mga kababaihan sa kabilang table. Si Amor na lang nag-iwas ang tingin sa kanila pero ramdam pa rin niya ang titig ng mga ito. Kapag nalaman to ni Ma'am Catherine, pariguradong tanggal yan sa kanya. Daldalan pa nila sa kanagtawanan. Napalingon na lang si Danica sa mga kababaihang nasa likuran niya. Anong problema ng mga yan? Tanong pa niya at nang mapatingin ng mga nagtatawanan ng kababaihan sa pwesto nila, umirap pa mga ito kaya't napapailing na lang si Danica at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain niya. Pagsapit ng hapon, nagmamadaling giniyak ni Amor ang mga gamit niya. Ayaw niyang maabutan pa siya rito ng boss niya dahil baka kasi seryoso itong ihatid siya sa apartment nila. Bakit ka nagmamadali? May humahabol ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Danica dahil aligaga si Amor sa paglalagay ng mga gamit niya sa bag. Hindi naman, gusto ko na lang kasing makauwi eh. You know, para makapagpahinga ka agad. Dahilan niya't aalis sana nang malaglag pa ang foundation niya at mabilis na namang pinulot. Tara na, bilisan mo. Aniya sa kahin nila si Danica palabas ng department nila. Nagtataka man si Danica pero sumunod na rin siya sa agos. Miss Mendez. Dinig nila sa malagim at malamig na tinig ng boss nila. Napahigpit ang pagkakahawak ni Amor sa kamay ni Danica kaya napatingin si Danica sa kanya.
Naipikit na lang ni Amor ang mga mata niya dahil talaga bang seryosong boss niya sa paghatid niya rito? Tinatawag ka, Amor. Wika ni Danica pero hindi nilingon ni Amor ang boss nila kaya't si Asha na lamang ang lumapit kay Amor sa harap ito mismo. Are you avoiding me? Tanong ni Asha na mabilis na nilingan ni Amor. Napataas naman ang kilid si Danica. Avoiding? Ano sila? May relasyon o lihim na relasyon? Hindi po sir, pauwi na po kasi kami. May kailangan pa po ba kayo? Nakangiti niyang sad at hindi pinapahalatang balak talaga niyang tumakas. Nakalimutan mo ba ako nung sinabi ko sa'yo? Kunwari namang nagtatanong ang mga mata ni Amor kahit tandang-tanda niyang sinabi ng boss niya. Nanonood at nakikinig lang naman si Danica sa kanila. Sa dami po ng sinabi niyo sa akin sa maghapon sir, imposible pong matandaan ko yun lahat. Kunwaring natatawa pa niyang aniya, kating-kati na mga paa niyang makalis at makalayo sa boss niya. Bakit ba si ganito to ngayon? Hindi ba pwede magsisina lang siya at huwag na magbigay ng kung ano-ano pa sa anak niya? Malinaw naman ang sinabi niya kanina na sorry is enough. Kasaranan pa ba niya na bumili ng kung ano-ano ang boss niya para sa anak niya? I told him that I'll take you home. Nanlalaki lang ang mata ni Amor dahil sa diretsa ang sinabi ng boss niya. Mabilis ang nilibot ang paningin niya dahil baka may makarinig. Maging si Danica, nanlaki ang mga mata. Ano ba sila? May relasyon ba silang dalawa para ihatid pa ng boss nilang sekretary niya? Naguguluhan at nagtataka nakatingin lang sa kanila si Danica. Wala ring lumalabas sa kahit anong salita sa kanya dahil sa gulat at pagtataka. Nang tingnan ni Amor si Danica, may malasyoso mga tingin nito. Kaya mabilis na umiling si Amor kasabay pa ng mga kamay niya. Nagkakamali ka ng iniisip. Pwede ba yung mga mata mo? Sigaw sa kanya ni Amor pero wala naman tong bahid ng galit. Bakit masyado kang defensive? Wala naman akong sinasabi. Anas si Danica. Bakit pa kasi natataranta si Amor? Napabuntong hininga na lang si Amor at niyoko ang ulo niya. I just want to talk to your son at ibigay sa kanya mga pinamili ko. That's all. Don't think too much. I'm not that easily attached to someone so don't assume. You are just my secretary. Sabat naman na ni Ashton sa kanan na maglakad. Wala naman po ako sinasabi sir. Iniisip ko lang po kung nasasabihin ng mga nakakakita. Ayos lang naman po sa akin dahil alam kong wala lang po yun. Paano naman po yung mga makakakita? Anya rito habang nakasunod silang dalawa ni Danica. I don't care about them. I don't want to waste my time listening to gossip. Malalaki ang hakbang ni Ashton kaya naiwan na si Amor at Danica. Abot naman ang kaba ni Amor. Bakit kasi kailangan pa yun? Anong meron? Bakit kilala na sir ang anak mo? May nangyari ba na hindi mo malang kinuwento sa akin? Usisa ni Danica. Mag-usap na lang tayo bukas. Mauna na ako. Ingat ka ha? Nagmamadali niyang saad saka hinabol na si Ashton. Naiwan naman mag-isa at nagtataka si Danica. Nang makalabas si Amor, dire-diretso siyang pumasok sa kotse ng boss niya dahil baka may makakita lalo na't uwian na. Mabuti na lamang tinted ang kotse. Tumingin siya sa labas at nakahinga ng maluwag. Nang mapansin niyang mukhang wala namang nakakita sa kanya dahil sa bilis niyang pumasok, sir, ako na lang po magbibigay kay Gabriel ng gusto niyang ibigay sa kanya para hindi na po kayo maabala pa. Aniya habang nagkakabit ng seatbelt ang boss niya. I want to give this in person. Tanging sagot nito na kinairap na lang ni Amor dahil kahit ano yatang sabi niya sa boss niya hindi ito gagana. Ang liit-liit ng apartment nila tapos pupunta doon ang boss niya? Ang sukat ng apartment nila paniguradong CR lang yun ang mansyon ng boss niya. Maatim ba niyang pumasok sa ganong klaseng lugar? Nasanay siya sa magagandang kagamitan at maaliwalas at malawak na lugar. Bakit naman naisipan pa niyang pumunta sa apartment nila? Tila lang tanggulin na nakatingin si Amor sa labas ng bintana. Parang gusto niyang lang lumubog sa mga oras na ito. Bahagyang nilingon ni Amor ang bracelet ni Ashton. Hindi pa nga pala niya napapansin ang bracelet ng anak niya kung suot pa ba nito. Hindi masyadong kalakihan ang value ng bracelet ng anak niya. Kaya bakit naman magkaka-interes ang boss niya sa bracelet na kaya niya namang bilhin dahil bariya-bariya niya lang yun. Ang ganda-ganda pa naman na sasakyan ng boss niya. Tapos papasok lang sa lugar na tinutuloyan nila. Gusto niya na lang talagang maglaho at matapos ang araw na ito. Di naman marami ang apartment nila dahil nakapaglinis naman sila ng kapatid niya. Pero maliit lang kasi ito. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa makarating sila. Alam na rin naman kasi ni Asha ng apartment ni Amor dahil inihatid niya rin ito nang mawalan ng malay si Amor. Naunang bumaba si Amor at nahihiyang hinarap ang boss niya. Tatawagin ko na lang po si Gabriel, aniya. Ayaw niyang papasukin ang boss sa loob. Hindi mo man lang ba ako papapasukin man lamang? Ayaw nga niyang papasukin sa loob tapos gusto pa ng boss niyang pumasok? Bahagyang umiti si Amor nang harapin niya ang boss niya. Pero nang tumalikod siya, tila nagigil-gigil ang mukha niya sa inis. Pasok po kayo sir, pasensya na po. Maliit lang kasi ang apartment namin. Aniya, saka pumasok na sa loob. Sumunod naman sa kanya si Ashton. Inilibot ni Ashton ang paningin niya.
Hindi naman marumi ang apartment ni Amor. Maliit lang talaga. Maupo po muna kayo. Baka kasi nasa kwarto sila, tatawagan ko lang po. Tinalikuran na ni Amor si Ashton para punta ng anak niya sa kwarto. Tahimik lang naman ako po si Ashton sa munti nilang sofa. Napapailing na lang si Ashton sa sarili niya. Why am I doing this? Tanong pa niya. Ito ang kauna-unahan niyang pumunta sa bahay ng empleyado niya o bahay ng ibang tao. Kung sa bagay, hindi naman ang empleyado niyang sinadya niya rito, kundi ang anak nito. Kahit naman hindi ito anak ng empleyado niya, gagawin pa rin niya ito bilang paghingi ng tawad sa ginawa niya sa mall noon. Di naman nagtagal, lumabas na rin si Amor kasama ang anak niya. Ganun na rin si Kevin. Anong ginagawa niya rito, ate? Mahinang bulong ni Kevin. Di pa rin pa siya makalimutan ni Kevin kung paano sila takutin ni Ashton. Umayos ka. Boss ko yan, kaya huwag kang bibitaw ng mga salitang maaaring katanggal ko sa trabaho. Sagot niya rin. What? Hindi makapaniwalang anas ni Kevin. Boss niyang lalaking nagpaiyak ng pamangkin niya? Hello po. Masiglang bati ni Gabriel na makita niya si Ashton. Binaba naman na ni Amor ang anak niya at hinayaan itong lumapit kay Ashton. Bumili ka muna ng pwedeng meriendahin niya sa labas. Bumili ka rin ng iluluto kong ulam. Utos ni Amor kay Kevin habang nag-uusap na si Ashton at Gabriel. Talaga po? Hindi maitago ang excitement sa tingin ni Gabriel nang sabihin ni Ashton na may dala siya para sa kanya. Lumabas si Gabriel at Ashton at nagtungo sa kotse habang nakasunod lang ang mga tingin ni Amor sa kanila. Bakit parang ang dami niya naman yatang binili? Aniya pa dahil 24 na shopping bag ang daladala ngayon ng boss niya. Bumalik silang dalawa sa loob at tuwang-tuwa naman si Gabriel. Napabuntong hininga tuloy si Amor. Alam niya naman na maraming pangangailangan ng anak niya kahit na bata pa ito. Pero hindi niya maibigay dahil hindi pa naman sila financially stable. Kailangan niyang unahin ang mga importante sa pang-araw-araw nilang tatlo. Bakit ang dami naman po? Tanong pa ng anak niya habang ina-unboxing din. Ang dalawa, ang daladala ng boss niya. It's because tinanggihan mo ako last time at kapalit na rin ang bracelet that you gave me. Napatay ng diretso si Amor nang marinig niyang sinabi ng boss niya. Nakita sila? Mahina niyang sad sa sarili niya. Tiningnan niya rin ang palapulso ng anak niya at pansin niya doon, wala nang bracelet nito. Ibig sabihin sa anak na talagang bracelet na suot-suot ng boss niya? Pero hindi ka naman po sinisingil yun sa inyo eh. Ibinigay ko po yun at di po ako humihingi ng kapalit. So nakikita ni Amor, mukhang mabait na bata ang boss niya. Lalo pa nang umiti ito kay Gabriel. I know, and because you gave me this, I want to give presents for you too. Malambing ang mga tinig niya. Malayong malayo sa narinig niya araw-araw sa kumpanya. Ang boss niya ba talaga ito? Para kasing ibang tao, sadyang ganyan lang talaga siya. Naging ibang tao siya pagdating sa bata. Part 8, Amor. Mom, can I take all of this? Baling sa kanya ni Gabriel kaya nabalik sa wisyo si Amor. Tinignan niya ang maraming laruan, sweet at mga mamahaling sapatos. Nahihiya siya sa boss niya. Nakatingin din si Ashton sa kanya dahil bakas na bakas sa mata ng anak niya. Gusto niyang lahat na binigay sa kanya ng boss niya. Sino siya para lisan ng kasiyahan sa anak niya? Don't worry, hindi ko inibabawas sa sahod mo. Sambit ng boss niya. Di naman kasi nang iniisip niya eh. Naiya lang kasi talaga siya dahil kung peace offering lang. Sobra-sobra naman yata lahat. Sure baby, sagot ni Amor. Nakinatuwa naman ang anak niya. Nang dumating si Kevin, iniwan na muna ni Amor ang dalawa sa sala at nagluto. Akala niya saglit lang ang boss niya. Kala ba niya ibibigay niya lang kay Gabriel ang mga pinamili niya? Tinignan ni Amor ang oras at malapit na rin magdilim ang kalangitan. Naibaling na yata yung boss mo, ate, kay Gabriel. Baka naman di yan na namamalay ng oras. Saad ni Kevin dahil pareho sila nasa kusina. Ewan nga eh, dagdaga mo na lang yung pinggan. Nakakaya naman na hindi natin akitin sa pagkain. Aniya habang hinahalo niyang niluluto niya. Mabuti na lamang palat karne ng manok ang pinabili niya. Nakakaya naman kunti na pa o gulang ipapakain niya sa boss niya. Wala namang masama sa mga pagkain nun pero syempre, iba pa rin kasi yung kinakain ng boss niya sa kinakain nila. Rinig na rinig ni Amor ang malakas sa tawa ng anak niya. Napapatigil tuloy siya kapag narinig niya ang tawa ng boss niya. Kilala niya naman ang anak niya. Madaldal talaga ito kahit kanino kaya hindi na rin siguro nakakagulat pa kung pati ang boss niya yung naaliw dito. Matapos niyang magluto, pinunta niya na ulit si Gabriel at Ashton na naglalaro na ngayon ng robot. Itinuro ni Ashton kung paano balaruin ang mga yon lalo na't may debattery. Gabriel anak, kumain muna tayo. Sir, dito na rin po kayo maghapunan. Pangaakit sa kanila ni Amor kaya natigil ang dalawa sa paglalaro nila. Tilingnan ni Ashton ang relo niya at tunan pa lang siya na pagtanto na nagtagal na pala siya sa bahay ni Amor. No thanks, uuwi na rin naman ako. Hindi ko napansin yung oras.
Anit na takma na sanang tatayo, nang hawakan siya ni Gabriel sa kamay niya. Dito ka na po kumain. Promise po masarap magluto si Mommy. Saad sa kanya ni Gabriel. Ewan ba ni Ashton pero parang ang bilis niyang mapapayag ng mga tinig ni Gabriel. Nakikiusap ang mga mata sa kanya ng bata at matamis pa ito nakangiti kaya't sinong tatanggay sa kakuitan niya. Tilingnan naman ni Ashton si Amor. Can I? Paninigurado pa niya. Mabilis mainip si Ashton pero kahit ang liit ng apartment ni Amor, nalilibang siya. Oo naman po, sir. Kubain po muna kayo bago kayo umalis. Aniya sa kanauna nang pumasok sa kusina. Tuwang-tuwa namang hinila ni Gabriel si Ashton. Nakahain ng mga pagkain na makapasa silang dalawa. Nakaupo na rin si Kevin habang nagtitimpla naman ng juice si Amor para ilagay sa hapagkainan nila. Ito po para sa'yo. Abot ni Gabriel ang pinggan kay Ashton na malugod namang tinanggap ni Ashton. Nakatingin lang si Kevin kay Gabriel at Ashton pero habang tumatagal, ang titig niya, pansin niyang nagiging magkamukha silang dalawa. Naipilig na lang niya ang ulo niya. Kung ano-anong iniisip niya. Pasensya na po kayo, sir. Isang ulam lang po kasi talagang niluluto namin. Sambit ni Amor na makaupo siya sa tapat ni Ashton. You don't need to say sorry. Ako lang ang nakikikain dito. Malumanin naman itong saad. Palihim ng umiti si Amor dahil kahit papaano naman pala, marunong mahiya ang boss nila. Nilagyan na ni Amor ng kanin ng pinggan ni Ashton, saka ito binigyan ng ibang mangkok na may lamang ulam habang silang tatlo naman, nasa iisang mangkok na lamang ang ulam nila. Finish your food, Gabriel, okay? Saad pa niya sa anak. Opo, magalang niyang sagot. Nilingon naman ni Gabriel si Ashton na naghahain ng ulam niya. Alam mo po, Mom is right. Don't judge the book by its cover. Mabait po pala kayo. I hope I have a dad like you po that I can play with. Natigilan naman si Kevin kay Amor sa sinabi ni Gabriel. Nilingon ni Kevin ang ate niya pero nakatingin lang ito sa pagkain niya. Tinignan din ni Ashton si Amor pero hindi ito nakatingin sa kanya. Kaya nilingon niya si Gabriel. You have your tito naman and your mom and I know that they are enough for you. Saan itong mabilis namang kinatango ni Gabriel? They are more than enough po. My mom is my hero. Even I don't have a dad, she makes me complete po. Nagmamalaki pa ang tinig niyang saad kaya napangiti na lang si Amor. Bahagyaring umiti si Ashton habang nakatingin siya kay Amor. Tama nga si Amor. Lahat ng mga sinabi ni Amor nung nasa mall sila, nung pareho silang nasa pinakamataas na bahagi ng mall, ay totoo. Kahit ang hirap ng buhay, pinipili mong lumaban at magpatuloy dahil sa mga mahal mo sa buhay at alam ni Ashton na yon ang dahilan ni Amor. Hindi po ba sobra yung mga binigay ninyo sa akin? Tapos iisa lang po ang binigay ko sa inyo. Pagdadaldal pa nila. Silang dalawa lang ni Ashton na maingay sa pagkainan habang nakikinig lamang si Amor at Kevin. I appreciate your bracelet. You wanna know why? Nakangiting tanong ni Ashton na masaya namang kinatango ni Gabriel. Dahil walang makakapantay sa pagpapahalaga ko sa isang bagay, kahit ay hindi kalaki ng value niya, hindi naman ito mapapalitan na mabibili ang sayang binigay sa akin. And for how many years, ito na lang ulit ang tanggap kong regalo. Maybe, yes, I have a lot of money pero iba pa rin yung mga nagbibigay sa'yo ng regalo, even if you have everything. I will cherish that. Napatingin si Amor kay Ashton. Naalala niya na naman yung pendant. Ang sabi ng boss sa kanya, yun ang huling regalong natanggap niya mula sa ina niya. Kahit pala may kasamaan o gali, marunong pa rin palang mag-appreciate na bigay ng iba kahit na hindi kalaki ng value. Matapos nilang kumain, hinayaan na muna ni Amor na makapagpahindag ang boss niya. Iniligpit na ni Amor ang mga pinagkainan nila habang hinugasan na muna ni Kevin si Gabriel. Nakaupo si Ashton sa may sofa, patingin-tingin lang sa paligid. Sa ilang oras lang niyang pala natili sa bahay ni Amor, tila ba napakarami ang natutunan sa loob ng pamamahay na ito? Tila ba napakarami niyang na-realize? Nasa kanya na nga ang lahat, kaya niyang bilhin lahat, pero he cannot buy happiness. Hindi naman siya nagpapasaya ng mga material na bagay, lalo na't pinanganak na siyang nakukuhang lahat. Marami rin palang advantages ang pagiging mahirap o sakto lang sa pamumuhay. If you want to buy something, you need to work hard for it. At kapag nabili mo na siya, you will cherish and bring happiness to you dahil alam mong pinaghirapan mo ang bagay na yun para mabili. Kontento ka sa lahat ng bagay. Samantalang siya, kahit bilhin niyang lahat, hindi niyon mabibigay ang kasiyahan sa kanya dahil bata pa lang siya. Nakukuha niya ng lahat ng gusto niyang hindi nagtatrabaho. Matapos makapagligpit ni Amor, pinunta niya na si Ashton. Thank you sir sa mga binigay mo sa anak ko. I really appreciate it. Saad niya rito dahil hindi pa naman niya nakakausap simula kanina ang boss niya dahil sila ni Gabriel ang magkasama at magkausap. Wala yun. Walang wala yun sa pinaramdam niyo sa pananatili ko rito. For someone like me,
Money can't buy happiness because I have a lot of money. But for someone like you, material can bring happiness to you. It's because you worked hard for it. You appreciate everything. You're right. Mga taong nasa paligid mo ang bibigyan ng dahilan para magpatuloy. Ang lumanay at kalmado ng tinig niya. Ngumiti at tumango naman si Amor sa kanya. Dahil ang buhay para sa inyo madali na lamang, lalo-lalo na pagdating sa pera. Wala na kayong masyadong inaasahan. You have everything kaya parang walang challenge sa inyong buhay. Pero sa mga katulad ko, kailangan pa namin paghirapan bago makuha ang isang bagay o bago makamit ang pangarap. Napatango-tango naman si Ashton sa kanya. Tila ba naiintindihan niya sa mga oras na ito? Kung siya, mayaman sa mga material na bagay. Pero ang mahihirap naman mayaman sa pagmamahal, kagandahang ugali at kasiyahan. Gabi na rin po, sir. May mga trabaho pa po tayo bukas. Kailangan niyo na pong magpahinga. Aniya na hindi na-offend ang boss niya. Bahagya namang natawa si Ashton. Tila ba nalibang na siya sa bahay ni na Amor? Ilang taon na tila ba may kulang sa puso niya tapos sa mga taong katulad pa ni Amor niya ito mararamdaman ulit? Akala niya magpapatuloy na lamang siya sa buhay at hihintayin ang kamatayan. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po ulit sa mga binigay ninyo. Sambit ni Gabriel, nakalalabas na ng kwarto. Nakabista siya ng pantulog. Nang lumapit si Gabriel kay Ashton, bahagyang umupo si Ashton para pantay lang silang dalawa. Have a good night, little boy. Bahagya pang ginunod ni Ashton ang buhok ni Gabriel, pero mas napadala si Ashton ang halikan siya ni Gabriel sa pisngi. Good night din po. Alisin niyo po muna mga gumugulo sa isipan niyo at matulog po kayo na mahimbing. Aniya saka hinaplos ang kunot na noon ni Ashton. Mas dalo natuwa si Ashton kay Gabriel. Tila ba ang malalambing na tinig ni Gabriel ang mahaplos niya ang nakapagbibigay ng daan sa dibdib ni Ashton? I will. Sagot na lang ni Ashton saka siya nagpaalam dito. Nihatid naman siya ni Amor sa labas. Bago pa man pumasok si Ashton sa loob ng kotse niya, hinarap siya ni Amor. Thank you for this night, Miss Mendez. I really appreciate your son. I don't know why I'm feeling this, but he gave me the peace of mind. Thank you for the dinner and to your warm welcome. Sa gabing to, naramdaman ko ulit kung paano maging masaya. Feeling ko kasi nakalimutan ko na yon. Saad pa niya rito? Masaya po ako kung ganun ang naramdaman ninyo. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Have a good night, sir. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ashton, saka siya nagpaalam kay Amor. Pinanood ni Amor ang paglayo ng sasakyan nito at ang tuloy nitong mawala sa paningin niya, saka siya pumasok sa loob. Nakatulog na si Gabriel, ate. Mukha na pagod sa paglalaro nila ng boss mo. Wika ni Kevin na makalabas siya ng kwarto na mag-ina. Sige na, matulog ka na rin. Ikaw din, ate. Pumasok ka na sa kwarto si Amor. Nakita niyang anak niyang mahimbing na tulog habang yakap-yakap pa ang ibinigay ni Ashton ay isang malaking teddy bear. Napangiti na lamang si Amor. Alam niyang nangunguli na rin sa isang ama ang anak niya. Nakailangan niya rin ng kalinga na isang ama. Narinungkot siya dahil alam niyang hindi na yun mabibigay. Ayaw ni Amor na sila maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ng ama ni Gabriel. Dahil sigurado si Amor na may sarili niyang pamilya ang matandang lalaki na nakabila sa kanya ng gabing yon. Hindi niya pinangarap na sumira sa pamilya ng iba. Kinalimutan niya na lang si Gabriel. Hinayaang yakapin ang teddy bear niya. Sumampa na rin siya sa kama pero hindi na muna siya nahiga. Sinandal niya ang likod niya sa headboard at bumabalik sa isipan niya ang mga ngiti ng boss niya kanina. Maayos din naman pala itong makisama. Ang isang tao katulad ng boss niya kailangan na malaking pag-iintindi. Yun naman kasi ang kailangan ng lahat. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ngayon ni Amor. Tila ba naiintindihan niya ng boss niya? Hindi magkasundo ang boss niya at ang kapatid nito. Ang chairman which is lolo ng boss niya. Mukhang wala rin pakialam sa nararamdaman ng boss niya. Kaya siguro gano'n na lamang ang buhay niya. Gano'n na lang ang ugali niya. Dahil ang mga taong dapat ay naasahan niya, sila pala yung hindi siya maintindihan. Naipilig na lang ni Amor ang ulo niya. Kung ano-ano naman ang iniisip niya tapos ngingiti na parang tanga. Paano kung ngayon lang yun mabait? Tss. Saad pa niya saka siya nahiga at binalot ang sarili sa kumot. Kinabukasan, pagmurot pa lamang ng mga mata ni Ashton, ramdam niya ang ganang pakiramdam niya. Tila ba ang sigla-sigla na kagad ng isip at katawan niya? Tila ba hindi niya ramdam yung pagod? Parang ang ganda ng araw niya. Maganda talaga ang araw niya. Isang ngiti ang sumili sa kanya na makabangon siya. Gabriel is like a medicine who can heal a person. A medicine that you can find anywhere. Hindi pa lang nakakapasok sa department nila si Amor nang hilahin siya ni Danica at idala sa bihirang daanan ng mga empleyado. Magkwento ka nga? Bakit kilala na siya ang anak mo? Saka ano bang nangyayari? May pahatid-hatid ba siya? Sino siya? Tatay ng anak mo? Bungad ka agad sa kanya ni Danica kaya't napapairap na lang si Amor sa mga sinasabi at iniisip sa kanya ni Danica. Alam mo,
Sa lakas ng boses mo, imposibleng wala makarinig sa'yo. Anong tatay ng anak ko? Hibang ka? Ani Rito. I just wanna know what happened. Saad naman na ni Danica kaya napabuntong hininga na lamang si Amor at kinuwento niyang lahat ng sinabi na rin sa kanya ng kapatid niya kung paano nakita si Ashla at si Gabriel sa park at kung bakit gusto ng boss silang bigyan to ng regalo. Lahat ng gustong malaman ni Danica sinabi na ni Amor para hindi na ito magtanong na magtanong maliban sa pag-i-stay ng boss niya sa bahay ni Amor kagabi. Napatango-tango na lang si Danica. Ah, yun pala yun. Kala ko pa naman may special ang namamagitan sa inyo eh. Danica? Impet ang sigaw sa niya ni Amor dahil baka mamaya may makarinig pa sa nilang dalawa. Maging cause pa ng gulo sa trabaho niya. Well, kung ganun pa lang nangyari, ang bait naman pala ni Sir at tinatablan din pala ng konsensya. Aniya pa rito, natila ba na nibago rin sa kinikilos ng boss nila base sa kwento ni Amor. Siguro nga wag natin siyang husgahan kaagad dahil di naman natin alam kung anong pinagdadaanan niya sa buhay. Uy, wow, concern lang? Sa gwapo't yaman ni Sir, may problema pa ba yun? Nasa kanya ng lahat, Amor, porke mayaman, wala nang problema? Lahat ng tao may kinakaharap din problema. Bumalik na tayo doon. Ani Amor sa kanaunang na maglakad para bumalik na sa pwesto nilang dalawa. Pero ingat ka pa rin. Baka mamaya hindi mo namamalay na a-attach ka na kay Sir, ha? Ingatan mong puso mo, baka mabasag lang yan. Dahil lupa ako at langit siya? Dahil mayaman siya at duka ako. Danica, pwede ba? Itigil mo na kung ano may iniisip mo sa amin ni Sir Ashton? Kilabutan ka naman. Ni hindi ngayon pumasok sa isip ko tapos ikaw, kung ano-anong tumatakbo sa malawak mong isipan? Tumawa lang naman si Danica sa kanya. Nangaasal lang naman siya eh. Samantala, nagtitinginan si Fred at Kayden dahil naninibago sila sa aliwala sa mukha ni Ashton ngayon. Tila ba nahulaan na nilang may magandang nangyari sa gabi ng kaibigan nila? Pare, sabihin mo nga sa amin, kumana ka ba ng droga? Lakas ng tama eh. Natatawang wika ni Fred sa kanya. Sinaman sa lang tingin ni Ashton na mas lalong kinatawa ni Fred. Galing ka ba ng bar na hindi nag-aaya? Sambit na rin ni Kayden. Nahilot na lang ni Ashton ang sentido niya dahil sa mga pinagsasabi ng dalawang mokong sa harapan niya. Ganun ba talaga ang tingin nila sa kanya? May nadaligan ka bang bulaklak kagabi? Dagdag pang pangasar ni Fred. Anong akala niyo sa akin? Sa ganong klaseng gawain nilang sasaya? Kung guguluhin niyo lang ang araw ko, pwede ba? Umalis na lang kayo? Masungit niyang wika sa mga ito. Ito naman, di mabiro. Siyempre gusto lang namin malaman kung bakit parang ang saya ng araw mo. Ang aliwalas kasi ng mukha mo at hindi salubong ang mga kilay mo. Hindi na rin namin maramdaman yung pagiging blanco ng mukha mo. Kilalang kilala ka namin, Fred. Alam naming bagay kapag may nagbabago sa itsura mo. Anas ni Fred. Wala. Gusto ko lang na maging maayos at maganda naman ang araw ko. Tanging sagot niya. Nagkakamabutihan na ba kayo ni Catherine? Pangaasar pa ni Fred pero tila ba nasira nito ang magandang mood ni Ashton? Di niya nga iniisip si Catherine tapos yun ang iisipin ng mga kaibigan niyang iniisip niya. Kung sa bagay, sino pa bang iisipin ng mga kaibigan niya kung si Catherine naman ang fiancé niya? Kung hindi si Catherine, sino? Seryosong tanong ni Fred na nalata naman sa itsura ni Ashton na hindi si Catherine ang iniisip niya. Iwan niyo na muna ako dahil gusto kong makapagtrabaho ng maayos. Wala man lang sinagot si Ashton sa lahat ng katanungan ng mga kaibigan niya. Kailan ka pa nahilig sa alahas? Tanong na rin ni Kayden nang mapansin niya ang bracelet ni Ashton. Kilala nila si Ashton. Kung meron man tong sinusot na alahas, yun ay ang kwintas na bigay ng mom niya at ang relo niya. Oo nga no. Sabat na rin ni Fred nang mapansin niya ang bracelet ni Ashton. Tilingnan din niya ni Ashton na tuwing naaalala niya ang mukha at mga ngiti ni Gabriel. Napapangiti rin siya, pero hindi niya yun pinahalata sa harap ng mga kaibigan niya. Alam mong magaling ang family namin na kumilatis ng mga alahas. Dali ng business namin pero sa suot mo ngayon, hindi mo lang yan naabot sa 10,000 pesos or 5,000. Are you dating someone? Seryosong tanong ni Kayden. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashton sa mga kaibigan niya. Dating someone? Are they crazy to think of that for him? Napahilot na lang si Ashton sa sentido niya. I don't have time for that. Kung wala kayong maayos na iisipin sa akin, better leave my office. We're just happy seeing you happy, Ashton. Sa tagal ng panahong nasanay kami sa mukha mong lagi nakasimangot at palaging salubong ang mga kilay, hindi mo kami masisisi na hindi mag-isip if what happened to you. Malumanay namang wika ni Kayden. Tila ba ang big deal sa kanila kung anong nangyari sa araw ni Ashton? We don't want to ruin your day, bro. Naninibago lang kami. Saad na rin ni Fred. Bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo?
Sigaw na isang babaeng nabangga ni Amor nang hindi sinasadya dahil may tumulak din sa likuran niya dahilan kung bakit niya nabangga ang babaeng galit na galit ngayon. I'm sorry miss, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin niyang saad. Sorry? After what you did, sa tingin mo ba, maalis pa naman siya ng kape sa dress ko? You didn't know how much this cost. Galit pa rin niyang saad dahil natapon sa dress niya ang binili niyang iced coffee. Nasa coffee shop sila dahil may break time sila ng ilang minuto. Look miss, hindi ko naman sinasadya eh. Magkano ba yung dress? Pwede naman natin pag-usapan nilang at huwag nang palakihin pa. Malumanay pa rin saan ni Amor pero nung uhusga ang mga mata ng babae sa kanya. Do you think you can afford my dress? Sa tingin mo ba magkakasya ang sahod mo sa isang buwan para lang mabili to? Naiiwas na lang ni Amor ang paningin niya. Nasa kanila tuloy ang tensyon na iba pang mga customers. Nagtataka naman tumingin si Danica sa paligid na makita naman nila tila nagkakagulo. Nag-restroom lang siya saglit. Nang makita ni Danica na si Amor ang sinisigawan ng isang customer, mabilis niya itong problema. Ano nangyari? Baling niya ka Amor, pero nakatingin lang si Amor sa babaeng galit na galit ngayon. Ha! Kahit pagsamahin niyo pang sahon yung dalawa, hindi niyo pa rin mapapalitan ang dress ko. What a nice day! Ano ba kasing ginagawa niyo sa shop na to? Saad ng babae. Inis namang hinarap ni Danica ang babaeng may nag-aapoy sa galit. Ano bang problema mo? Pwede kang makiusap ng maayos at hindi malayo mga kausap mo para sumigaw ka pa. Baling naman sa kanya ni Danica. Problema ko? Yang kaibigan mo, tinapunan lang naman ng kape ang mamahalin kong dress. Sagot nito kay Danica. Nagpipigil naman ng galit si Danica dahil ang liit-liit ng problema, pinapalaki pa. Immature. Eh di tanggalin mo at ako mismo ang lalaba kung ayaw mo naman, sabihin mo sa amin kung magkano. Sa tingin nyo, kaya nyo yung bilhin ang dress ko? No! Sigaw pa nito. Eh di hindi kung hindi. Hindi na rin mapigilan pa ni Danica ang galit niya dahil naubos ng babae ang pasensya na. Kayong mga mayayaman ang akala nyo lang ay mabibili nyo pati mga tao pero ang kagandahang asal hindi nyo man lang magawang bilhin? Try mong bumili ng kagandahang asal ha para naman may simbe ang perang binibigay lang naman ng mga magulang mo sa'yo. Magmalaki ka kung hindi ka napalamunin ng mga magulang mo, okay? Kumakapagsalita ka. Kala mo pinaghirapan mo lahat ng mga nakakabit dyan sa katawan mo. Nagsorry na nga yung tao, diba? Ano pa bang gusto mo? Ayaw mong palaban yung damit mo. Tinatalong kita kung magkano tapos isasagot mo hindi kaya ng sahod namin. Eh ano ba talagang gusto mong baliw ka? Bakas na bakas ang inis. Sa tinig ni Danica, napaawang naman ang bibig ng babae dahil sa mga sinabi sa ni Danica. Palihim naman nagtawanan ng ibang nakikinig dahil tama naman si Danica eh. What did you just say? Nanlalaki ang mga mata ng babae. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin at isusumpa niyo pang nangyari ang araw na ito. Talagang isusumpa ko dahil nakita ko ang ganyang pagmumukha mo. Nakakasuka. Bago ka mag-inarte, ayaw mo naman sa itsura mo. Pigil ang tawa ng mga nanonood sa mga sinasabi ni Danica, pero narinig pa rin sila ng babae. Kayo! Lahat kayo, pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Sigaw niya na sa lahat pero hilaw siyang tinawanan ni Amor na kinatingin sa kanya ng babae, ganoon na rin ang mga nanonood. Kanina pa kasi tahimik si Amor. Nang tila nila ang mga mata ni Amor na wala doon ang mahabang pagpapasensya niya kanina. Blanco lang ang mga mata ni Amor pero ibang aura ang mararamdaman mo sa mga tingin niya. Sigurado ka bang hindi kaya ng mga sahod namin sa isang buwan ang dress mo? Do you think that your dress is the original? Aniyan na dito na kinakulot ng noon ng babae. Walang emosyong makikita sa mga mata ni Amor. Of course it is. Ano bang alam mo sa mga dress? Wala naman kayong alam sa fashion. Name your price and I will pay your dress. Just leave her alone. Isang malagim na boses ang umagaw na atensya nila pero diretso na nakatingin si Amor sa babae. Ubos na ang pasensya niya. Kung ayaw mapakiusapan ng maayos, edi wag. Binigyan nila ng daan si Rico hanggang sa makalapit ito kay Amor. Are you okay? Tanong niya kay Amor kaya tinignan siya ni Amor pero hindi niya talo sinagot. May nilabas naman si Rico mula sa wallet niya sa kanya tinignan ng babae. Tell me your price. I will pay now. Saad niya rito habang hawak-hawak niya ang cheque at ang ballpen niya. Nang hindi nagsalita ang babae, si Rico na nagsulat ng price doon, saka ay binigay sa babae. Siguro naman sapat na yan para tigilan mo na siya. Dagdag pa ni Rico, pero nakatulala na lang sa kanya ang babae. Rico del Rosario? Mahinang sambit ng babae. Napangiti na lang si Rico dahil kilala siya nito. Sino bang hindi, eh kabilang siya sa pamilyang del Rosario. Inis namang inago ni Amor ang cheque sa babae at pinagpira-pira sa ito. What are you doing? Galit na namang sigaw ng babae dahil sa ginawa ni Amor. Hindi mo deserve na bayaran ka ng malaki dahil kung tutuusin, marami ka namang kapareho sa dress mong sinasabi mong limited edition lang. Paano ko nalaman? Akala ko ba magaling kang kumilates ng tela
Ang quality ng dress mo pang divisoria lang. It means imitation lang. Saad ni Amar na mas lalang nakapagpaagaw na atensyon ng lahat. What? No! This is not an imitation. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Nangahamon namang wika ni Amor. Tinignan ni Amor isang babaeng nasa labas ng coffee shop na kung saan pareho sila ng dress na babae. Kuryoso rin ang nanonood sa kanila. Look at her! Ganun na ganun ang dress mo. Hinablot pa ni Amor ang bandang likod ng babae. Binaba ang bandang likod ng dress. See? Ang hang tag nito, it should be a leather o mas magandang tag, pero yung sa'yo, it's just fabric. Kapag umuwi ka, tingnan mo yung likod mo, ha? May nakalagay kasing price, 150 pesos pa. Nakangiting wika ni Amor pero nang aasar ang mga ito. Mabilis lumayo ang babae kay Amor dahil sa mga sinabi niya. Di niya naman makita mga sinasabi ni Amor dahil nasa bandang likod niya ito. Sa susunod, tingnan mo munang mabuti ang mga binibili mo. Maging matalino sa pamimili para naman hindi sayang ang perang iniasa mo pa sa magulang mo. Saad pa ni Amor na mas tarong kay nagagalit na babae. You slut! Saad na lang ng babae at mabilis na mabas ng coffee shop. Nagtawanan at nagpalakpakan. Ang mga nanonood dahil imbes na si Amor ang mapahiya, yung babae nga na napahiya dahil sa ginawa niya. Hanip, malala ka pa sa akin ah. Natatawang wika ni Danica na makalabas na sila. Akala niya tatahimik na lang si Amor at walang gagawin. Imbes na magandang araw nila, pinapapangit pa ng babaeng yun. Ay, kabayo! Gulat na sigaw ni Danica na mapansin niyang nakasunod sa kanila si Rico. Nandyan ka pala, bakit di ka man nagsasalita? Aniya pa rito habang nakahawak siya sa dibdib niya. Bakit mo pa ginawa yun kanina? Hindi naman sa lahat ng oras maayos sa perang problema. Anis niya kay Amor. Magkakilala kayo? Kuryosong tanong ni Danica na kinatangulang ni Amor. Kapatid siya ni Sir Ashton. Sagot ni Amor na kinilaki ng mga mata ni Danica. What? Di pa niya makapaniwalang saad. Nilingon niya naman to at bahagyang yumuko. Pasensya na po kayo sa paraan ko ng pananalita. Hindi ko alam na kapatid po pala kay ni Sir Ashton. Magalang at malumanay niya ng saad. No problem. Di yun naman ako kailangan ituring na parang boss nyo. I'm not Kuya Ashton. Natatawa niyang wika. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa kumpanya. Sa lubong naman ng mga kilay ni Ashton na makita niya muna si Amor sa second floor. Naglalakad pa ng lobby sila Amor at pansin niyang kapatid niya kasama nito. What is the jerk doing here? Mahina niyang tanong sa sarili. Nakangiti pang kapatid niya habang kausap si Amor. Kanina niya pa hinahanap si Amor dahil sa mga pinapagawa niya. Tapos makikita niya lang ngayon na tila inaabala siya ng kapatid niya. Nang maihatid ni Rico si Amor at Danica sa department nila, umalis na rin siya. Rico, dinig niyang tawag niya kaya nilingon niya ito. Nakita niya naman si Ashton nakasandal pa sa pader, tila ba hinihintay talaga si Rico. Kuya, sagot niya rin dito sa kasya lumapit. Inaabala mo ba mga empleyado ko? Hindi porket may itsura yung mukha mo pati ba naman dito, idadala mo ang kalindihan mo sa mga empleyado ko? Tila may diin ng mga sinasabi ni Ashton. Napakulat naman na noo si Rico at bahagyang tumawa. Ano bang iniisip mo? Nakalandian lang ginagawa ko sa buhay? Ano na naman bang problema mo at ganyan ka na naman magsalita? Oras pa ng trabaho ng sekretary ko. Imbes mabilis ko lang siya mahanap para sa mga gagawin niya, inabala mo siya. Hindi ka ba makapaghintay para sa uwian saka mo siya guluhin? Hindi porket daladala mong apelidong Del Rosario, gagamitin mo na yun para mapasunod din ang mga tao. Kuya, sandali lang ha? Pagpipigil na rin sa kanya ni Rico dahil hindi niya na nagugustuhan ng mga lumalabas sa bibig ng kuya niya. Kung makapagsalita ka, akala mo ginusto ko rin dalhin ang apelido mo ah. Hindi ko inaabalang kahit sino empleyado mo. Nagkita lang kami sa coffee shop and I just help her. Isa pa, I never use your family surname para pasunin ang mga tao and I will never use it. Inihatid ko lang sila dito dahil something happened while they are in the coffee shop. Huwag kang mag-arala. Wala naman ako nilalanding empleyado mo, hindi gaya ng marami mong pag-iisip. Diretsa niyang saad dito sa kasi at tinalikuran ng kuya niya. Naiinis siya sa paraan ng mga sinasabi ng kuya niya. Sinusubukan niya maging maayos sa relasyon nilang magkapatid pero mukhang walang balak gawin ni Ashton. Mas mabuti pa nga yata hindi lang siya naging Del Rosario dahil mas masaya pa ang buhay niya nung nasa poder pa siya ng kanyang ama. Bumalik naman na rin si Ashton sa opisina niya at inis pa rin niyang ibinaba ang hawak ng papeles. Tinawag na lang niya si Amar sa pamamagitan ng speaker. Mabilis naman nakarating si Amar sa office niya. Sir, agaw atensyon niyang sa adito. Di naman siya tinignan ni Ashton. I need you to come with me in the biggest conference in Antipolo tomorrow. Dalawang gabi yon, so pack your things. Blanco niyang saad. Po? Kailangan ko pa bang ulitin yon? Masungit niyang wika. Napayo ko na lang si Amor. Dalawang gabi? Hindi niya pwedeng iwan ang kapatid at ang anak niya lang sa apartment. Kahit na dalawang gabi lang yon, parang antagal pa rin. Walang makakasamang kapatid at ang anak niya.
Gusto sana magreklamo ni Amor pero ito nga pala ang trabaho niya. Secretary siya ng isang CEO ng kumpanya. Okay po, sir. Tanging sagot na lang at lumabas na rin kaagad ng office. Bagsak ang balikat ni Amor na bumalik sa trabaho niya. Iniisip pa lang niya kung magiging buhay ng anak at kapatid niya. Habang wala siya, nahihirapan na siya. Ni minsan, diyan naiwan ang kapatid at anak niya. Lala na sa gabi dahil natatakot siyang may mangyari sa kanila habang wala siya. Nilingon ni Amor si Danica kaso nahihiya naman siya magsabi. Napabuntong hininga na lamang siya. Danica, tawag niya rito. Mas gusto niyang kausapin si Danica kahit nahihiya siya kesa hayaan at iwan niya ang kapatid at anak niyang silang dalawa. Tanging sagot ni Danica habang nasa computer pa rin ang tingin niya. Pwede ba ako makiusap na doon muna sa'yo si Kevin at Gabriel ng dalawang gabi? Wala kasi silang makakasama eh. Mahina niyang saa dito. Napatingin naman sa kanya si Danica na may kunot sa noo niya. Saan ka pupunta? Taka niyang tanong dito. Sinasama kasi ako ni Sir sa biggest conference daw sa Antipolo at dalawang gabi yun. Di naman ako mapakali kung iiwan ko si Kevin at Gabriel nang sila lang sa bahay. Sure, no worries. Kahit araw-araw sila sa bahay. Oh my God, I can't wait. For sure matutuwa si Lola niyan sa kanila. Huwag ka nang mag-isip masyado. Huwag ka mag-arala, ako nang bahala sa kanila. Excited pang sagot ni Danica. Nakin ang ngiti naman ni Amor. Dahil kahit at least mapapanatag siya. Salamat. Ano ka ba? Wala yun. Umayos ka nga. Kala mo naman abroad ang pupuntahan mo dahil sa itsura mo eh. Daig mo bang pinaglalamayan yan? Pagbibiro sa kanya ni Danica kaya natawa na lang si Amor sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagka-uwi ni Amor, nagdala na lang siya ng mga gamit niya good for 3 days. Kasama niya na rin si Danica para isama nito si Kevin at Gabriel sa kanila. Magpapakabait ka dun baby ha? Huwag matigas ang ulo. Bili nito sa anak niya naglalaro sa mga binibigay ni Ashton. Can I take my toys po? Tanong niya sa ina. Oo naman, pero yung mga magagamit mo lang para naman walang masyadong dala sa tito. Okay po. Ilang araw ka dun ate? Tanong ni Kevin habang nangunguha siya ng mga damit niya. 3 days and 2 nights lang naman. Kapag may nangyari, tawagan mo ako kaagad. Tumangutango naman si Kevin. Nang matapos magayak ni Amor, tinignan niya si Gabriel pero kukurap-kurap na ang mga mata nito. Mom, I'm sleepy. Tila biglang naging matamlay ang tingin nito kaya nilapitan siya ni Amor. You can sleep po na, baby. Anas niya rito sa kahit pinahiga pero ramdam niyang parang mainit ang anak niya kaya kinapa niyang noo at leg nito. Mainit ka. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong dito. Inaantok lang po ako. Sagot niya pero tila ba may hindi magandang nararamdaman ng anak niya. Kinapa niya ulit ang leeg ng anak. Di naman sa ganun kainit. Hindi yan na lang masyadong iniisip dahil baka dala lang ng init ang panahon. Kevin, kapag hindi maganda ang pakiramdam ni Gabriel, painamin mo siya ng gamot. Dalhin mo mga gamot at vitamins niya. Sige po ate. Kinuha naman na ni Kevin ang mga gamot ng pamangkin niya. Ngayong gabi din ba kayo aalis? Tanong ni Danica. Oo, eh, dahil maaga ro sila bukas. Kapag bukas pa kasi ng umaga, baka maipit lang kami sa traffic. Napatango-tango na lang si Amor. Nang matapos sila magayak, maingat na binuhat ni Amor si Gabriel, saka sila lumabas. Nasa labas naman na rin yung tricycle na sasakay nila. Nilagay na ni Kevin sa likod ng tricycle ang bag na dala nila. Saka siya na po sa likod habang sa loob naman si Danica at Gabriel. Ikaw na munang bahala sa kanila ha. Babawi na lang ko sa'yo next time. Sambit pa ni Amor. Ano ka ba naman? You don't need to, basta focus your attention sa trabaho nyo sa Antipolo at kami na ni Lolang bahala sa kanila. Napangiti na lang si Amor. Namakalis ang tricycle ay nakasunod pa rin ang paningin niya sa mga ito. Saka siya napabuntong hininga. Nag-aalala siya sa init ang katawan ni Gabriel kanina. Sana maayos lang to. Mang Pasing! Gulat pang wika ni Amor na makita niya ang driver ng boss niya. Ang aga naman itong malundo. Kukunin ko lang po ang mga gamit ko. Ani rito na kinatango ng matanda. Tinignan na muna ni Amor ang apartment nila. Wala namang mamahanin na mawawala sa kanila kaya ayos lang na iwan nila to. Nang matapos niya makuha ang mga gamit niya, lumabas na rin siya sa kanilak ang lahat. Nasa Spanish restaurant na si Sir. Kumain daw muna kayo bago kayo umalis. Saad pa ni Mang Pasing na makapasok si Amor. Kumain na po ba kayo? Oo, kumain na ako sa mansyon bago kita sinundo. Kaya kayo na lang ni Sir ang kakain mamaya. Napatango naman si Amor sa katinaw ng atensyon niya sa labas ng bintana. Unti-unti na nagsisindihan ang mga streetlights dahil malapit nang sakupin ng kadiliman ang kalangitan. Tanging ingay na nagmumula sa stereo ang narinig ni Amor. Marami na rin mga taong dumadaan sa gilid ng daan. Kanya-kanya mga mundo at halos karamihan sa kanila, pauwi pa lang galing trabaho. Matapos ang ilang minuto muling biyahe, huminto rin ang sasakyan. Nasa loob lang si Sir Ashton, madali mo lang siya mahahanap. Sige po, sagot na lang ni Amor sa kasiya bumaba ng sasakyan.
Base pa lang sa exterior design ng restaurant, siguradong mamahalin na. Ganito ba siya sa lahat na naging secretary niya? Kumakain sila sa isang restaurant na silang dalawa lang. Bakit pa nga ba niya yun iniisip? Ano pa bang pakialam niya kung lahat ng naging secretary nito ay ganito rin sila? Bakit kaya tila naiinis si Ashton kapag nakikita niyang kasama ni Amor sa Rico? Ano kaya ang mangyayari sa dadaluhan nilang conference sa Antipolo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.